My name is Leona Eileen Estrella, 29 years old, isang kinatatakutang assassin. Walang kinatatakutan sa lahat maging sa armas at magaling sa pakikipaglaban. Isang bayarang assassin. Uli na ako sa pamilya simula pa lang ng bata pa ako at sa ampunan ako lumaki. May nagampon sa akin isang mayamang pamilya na iligal ang ginagawa. Inampon nila ako para gawing utosan nila. Kaya ngayon ang ginawa ko yung pagpatay sa mga mayamang batikan o di kaya mga kaaway na umampon sa akin. Pinapatay ko silang lahat sa isang utos lamang ng aking ama-amahan. Natuto akong gumamit ng armas at natuto makipaglaban gamit ang paa at kamay. Tinuruan din nila ako kung paanong akitin ang mga biktimang papatayin ko para na ring slave kong tawagin. Pero hindi pa lang sila nakakahawak sa akin, patay na sila. Hindi ko nakilala ang magulang ko. Niwala akong balita sa kanila. Ang tayong nagpapasaya lang sa buhay ko ay mga kaibigan ko. Dumating sa puntong gusto ko nang sumuko sa pagiging assassin. Gusto kong mamuhay ng normal. Gusto kong magtayo ng sariling negosyo na hindi ilegal. Habang nakasandal sa upuan at hawak-hawak ang librong paborito ko, dito ako nakakapag-relax pagtapos na sa trabaho at wala silang pinapagawa sa akin ay eto ko, nagbabasa ng libro. Paborito kong librong ito, pero hindi ko naman malaman kung bakit napakatagal ako sa pagbabasa nito eh nagagalit naman ako sa mga nagaganap sa libro. Sino ba ang hindi magagalit kung ang isang napakandang babae, kumpletong lahat sa kanya ay maganda, mayaman, buo ang pamilya at masaya pero nagbago ang lahat na maikasal siya sa isang napakasamang mafia boss. Walang ginawa ang male lead kundi ang pahirapan ng female lead. Binubugbog niya ito at sinasaktan. Sarap nga barilin ang male lead na ito eh. Nakita niyang mahal na mahal siya ng female lead, hindi niya tanggap. Mas tanggap pa niya ang mamatay ang female lead o di kaya umalis sa kanya. Ito naman ang female lead na nagpapabugbog din. Hindi lumalaban, tanging iyak lang ginagawa nito. Kung ako sa kanya, alis ako sa poder ng hayop na yan. Napapailing akong sumandal sa upuan. Malapit nang matapos ang kwarto kaya hindi ko maramdamang may happy ending. Dahil sa ngayon nasa chapter ako kung saan sinasaktan na naman ng male lead ang asawa nito. Sinasakal niya ito at minumura. I don't want you in my life. So you shit, live and die. Mahina akong pagbasa. Nausal ko na lang. Nakakapag-init ng ulong male lead eh. Kaya hindi ko napigilang mabasa ang huling kwento. Pinabayaan niya yung asawang umiiyak sa salid nila. Nagulat ako nang mabasa kung ano ang ginawa ng asawa niya. Pwisit na babaeng to. Nainis ako dahil sa kinuha niyang isang knife at naglaslas na lamang bigla. What the? Ganon-ganon na lamang yon? Shit! Ang laki ng ginastos ko sa librong to tapos ganito? Hindi ko napigilang ilabas ang armas at pinagbabaril ang libro dahil sa galit. Niwala man lang sinulat yung author kung ano nangyari. Kung ano nangyari sa hudas na asawa ng babaeng to. Nakakainis. Naiinis ako. Kaya mabilis kong kinuha ang librong durog na durog dahil sa pinagbabaril ko ito. At agad ko itong tinapon at sinunog na lamang. Pwisit. Wala din naman ako mapapala dyan. Kalas sa perang librong yan eh. Napabuntong hininga at pumasok na lang sa silid ko. Mas mabuting ipagpahinga ko na lamang to. Kung isipin ko ang bagay na hindi naman totoo at kwento lang naman. Visit ng author yan. Walang ginawa kundi mang scam. Scammer? Really? Scammer talaga, Leona? Eh ba, ginusto mo magbasa dahil nga sikat na author yung isang yon? Hindi naman talaga ako mahilig magbasa dahil lang yun sa mga kaibigan kong makakwento. Kaya na-curious ako kaya nagbasa ako at di ko naman alam na ganito ang mangyayari. Hindi man lang sinabi na hindi endgame ang kwento. Payapa ako nakahiga sa kama. Dilat na dilat ang mata. Iniisip ko pa rin ang nangyayari sa kwento kaya't sinabunutan ko ang aking buhok. Ano ba, Leona? Tanggalin mo na sa isip mong bisit na kwento na yon. Pag talaga nakita ko ng personal yung author na yon, wala akong pag-aalinlangan. Babarilin ko siya sa ulo niya. What was that? Bigla akong kinabahan dahil sa sunod-sunod na tunog na parabang bomba. Mabilis akong tumingin sa ilalim ng kama ko at... What the... Bruce? At nagdilim ang lahat. Alam ko, patay na ako. Alam na alam ko yon, dahil nasakita ko pa mismo ang bomba sa ilalim ng kama ko at huli na para tumakbo dahil sumabog na ito. Pero ano to? Ano tong nararamdaman kong parang may kakaiba? May humahaplo sa kamay ko kaya bahagya ko itong nagalaw. Oh my God, honey! She's moving! May narinig akong ingay kaya dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko. Kitang-kita kong puting kisamit na amoy ko ang amoy ng ospital. Buhay ba ako? Napalingon ako sa tagilidan nang may makitang isang babae at isang lalaki.
Nakangiti ang babae sa akin habang yung lalaki naman patalikod na. May amnesia ba ako? Hindi ko matandaan na may magulang pala ako eh. Wala ako magulang. Isabel anak, kamusta? May masakit ba? Nasaan na masakit anak? Oh my God, thank God you're alive. Napakunot ang noo ko doon sa sinabi niya. Isabel? Sa pagkakatanda ko, Leon ang pangalan ko at hindi Isabel. Me? Isabel? Mahina akong sabit. Alam kong narinig nila iyon. Dahil bahagya silang natigilan. Yes, baby. You are my daughter. Madeline Isabel Junicio, Red Dragon. Madeline Isabel Junicio, Red Dragon? As in, Red Dragon. Shit! Napalingon ako sa babae. Nagbibiro ba siya? Ako, si Madeline? Ang babae ay mahina at lagi sinasaktan ng asawa niyang hudas na si Mr. Red Dragon. Huwag mong sabihin napunta ako sa libro at... What the... Mahina ako na iusal. Baby, bad words. Napalingon ako sa lalaki. May katandaan na ito pero kitang-kita pa rin na gwapo ito ng kabataan pa niya. Kung ako, si Madeline Isabel, eh ditong nasa harap ko ay ang mga magulang niya? Holy shit! Napahawak na lang ako sa ulo dahil sa sumasakit na naman ito. Baby, are you okay? Masakit ba? Oh my God, doc, please! Sigaw ng babae. Napabuntuhan nga na lamang ako. Ilang minuto din dumating ang doktor at inasikaso ko. Okay naman daw ako. Konting pahinga na lang daw at makakauwi na ako. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na napunta ako sa... dito sa katawan ng mahinang babaeng ito. Nakakainis. Are you sure you're okay? Pag okay ka na, sabihin mo ha, nag-aalala lang talaga kami sa'yo. Sabi ng mommy ni Isabel. Sunod-sunod ang paghinga ko bago ito tumigil dahil sa sinabi ng ama ni Isabel. I will call your husband para man masamahan ka niya rito at malaman din niya kung bakit ka na ospital. Sabi nito at kinuha ang cellphone niya. Napakunot ang noo ko. Bakit pa kailangan tawagan ko ito kung ito mismo ang dahilan kung bakit naglaslas itong babaeng pinasukan ng kalalawa ko? Anak, bakit pa kasi ginawa mo yun? Pinag-alala mo ko. Alam mo ba kung di lang tumawag ang maid mo sa akin, siguro patay ka na ngayon? Nalulungkot pa nitong sabi. Naiusal ko na lang dahil sa naging problema ko ngayon. Anong gagawin ko? Nagpapanggap na ako talaga si Isabel? Masyadong mahina si Isabel kumpara sa akin. Marami ako naranasan kaysa sa kanya. Pwisit na buhay to. Problema na naman. Naiinis ako. Naiinis ako dahil okay sa akin na mamatay na lamang ako eh. Payapa pa siguro ang buhay ko ngayon sa langit. Impyerno pala. Oo, payapa na ako doon at wala ng gulo. At ngayon, bakit ako nandito? Nandito sa katawan ng babaeng si Isabel? Ano bang gusto nila? Ang patayin ulit si Isabel. Harapin na problema na akong haharap at mahaharap ang asawa niyang demonyo? Na si Isabel ngayon. Ikinasal siya sa hudas sa lalaking ngayon nung 18 siya. Arranged marriage sila dahil gustong gusto talaga ni Isabel ang husband niya. Pero ang hudas, my girlfriend. Nagalit to kay Isabel dahil sa mga pinagagawa ni Isabel, nakalokohan. Kaya na maghiwalay ang lalaki at yung girlfriend niya ay nagalit ng gusto ito. Kaya lagi na lang siyang sinasaktan si Isabel. Wala namang kalaban-laban si Isabel dahil mahal niya ang lalaki at siya nga rin na may gusto ng lahat. Sa lugar na ito, kilalang pinakamayaman ang pamilya ng lalaki. Marami negosyo at isa rin sa pinakamalakas sa pamilya. Isa sila sa leader ng organization, mga mafia. Walang kawala si Isabel, panigurado. At alam na alam ko rin na marami pa akong mahaharap na pagsubok nito dahil sa hudas na asawa ng Isabel na to. Sino ba naman ang hindi matatakot kung sa libro pa lang lagi napapahamak tong Isabel? Siya ang mahina at di marunong makipaglaban at childish pa. Oo, childish. Isip pata si Isabel kung umakto sa kwento kaya mahihirapan ako. Masyado mahirap. Sa tinagal-tagal pa nilang mag-asawa ni hindi naman sila gumawa ng kamilagrohan sa kwento. Ano ba, Leona? Pinag-iisip pa talaga yung milagro na yan, ha? Napapailing na lang ako dahil sa naisip. Baby, are you sure you're okay? Napalingan ako sa babae, ang mommy ni Isabel. Kanina pa to tanong ng tanong sa akin kung okay lang ba ako. Okay lang ba si Isabel? Sa seryoso na sana ako na maalalang childish pala ang anak nilang si Isabel. Sa pamilyang Junicio, si Isabel ang bunso nitong kapatid na lalaki. Nasa 17 or 18 na yata ang bunsong kapatid ni Isabel ngayon. I'm okay now, Mom. Malambing kong sabit, nakita ko ang pag-slap ng tingin ng ginang sa akin. Kaya biglang kumabog ang dibdib ko na parang ewan. Ano ba naman to? Dapat wala akong maramdaman dahil ang lahat ng ito'y panaginip lamang.
Kung panaginip man ito, gisingin niyo na ako. Please, ayoko sa lugar na ito. Hindi ko gusto dito. Nagugutom ka ba, baby? Gusto mo bilhan kita ng food? Napasimangot ako dahil sa babaeng to na hindi ko pa naranasang may nag-aaya sa akin at magtatanong ng ganyan. Niwala nga akong karanasan na may kasabay kumain ni isa sa mga pamilya ko. O nakalimutan ko, wala na nga pala akong pamilya. No, it's okay, Mom. I'm not hungry. Naputol ang pagsasalita ko nang bigla bumukas ang pintuan at Logan Cordero Red Dragon. Nandito ng Judas. Oh, he's here, baby. Mahinang tirin ang ginawang, kaya napalingon ako kay Logan. Hindi ko alam kung bakit may nakita kong pag-aarala sa tingin niya. Ano ka ba, Leona? Nagpapanggap lang yan. Nandito ang pamilya mo, diba? Kaya nagpapanggap lamang yung Judas na yan. Oo nga naman, nagpapanggap lang yan. Nakita ko kinausap niyang ama ni Isabel at tumango ito. Han, let's go. Si Logan ang bahala sa anak natin, sabi ng lalaki. But, hindi na tuloy ang sasabihin ng ginang na magsalita ang Judas. Don't worry, Mom. Ako nang bahala kay Isabel. Nakangiting sabi nito kaya naman narinig ko ang tili ng ginang at tumingon sa akin. Oh, you hear what he said, anak? Babantayin ka ng asawa mo, so don't worry. Babalik din kami bukas dito. I'll take her home, Mom. Pagtigil ni Logan sa ginang. Ano daw? Iuwi niya ako? Sa bahay niya? Para ano? Para pahirapan na naman. Oh, is that so? Okay, baby. Ingat ka, okay? Mabilis akong hinilikan ng ginang sa pisngi, kaya ngumitin lang ako at tumango. Nang makalabas sila kasama ng ama ni Isabel, sobrang tahimik ng paligid at nagpapakiramdaman na lang kaming dalawa nitong Judas na nasa harapan ko. What's this, ha, Isabel? Sana, tiniluyan mo na lang ang buhay mo. Kapal? Malay ko ba namang papasok ang kaluluwa ko sa Isabel na to? Sumimangot na lang ako. Ganito naman kasi ang laging ginagawa ni Isabel. Sinisimangutan niya lang ang lalaki at iniirapan dahil nga childish siya. Huwag kang gumawa ng kalokahan kung hindi mo lang paninindigan. Sana tumaron ka na ng building para tapos na ang buhay mo. Naglaslas ka pa talaga. Lumapit ito sa akin kaya't napaningon ako sa kanya. Dito ko rin napagtanto, nagwapo nga pala ang male lead. Sobrang gwapo as in hindi ka makakakita ng isang Judas na katulad niya. Gwapo nga siya pero baliw. Leona, ano bang ginawa mo? Nasa peligro ka na, yan pa rin iniisip mo? Gaga ka talaga? What are you laughing? Inis na sigaw nito sa akin na ikinabigla ko. Grabe, dito pa talaga sa harapan ko ito sumigaw ha? Ano ko, bingi? I'm sorry, hon. Malambing na sabi ko. Ganito na tayo ngayon. Magpanggap na si tunay na Isabel at walang balak. Bala ko kasing umalis na lang sa lugar na to. Paano mo makakabalik sa totoong mundo? Papatayin ko pa yung author eh. Tumayo ka nga dyan. Aalis na tayo at paparusahan kita sa ginawa mong kalukuhan. Anong parusa? Okay. Mahina ko na lang sabi. Ang ayaw kasi ng lalaking to yung marami pang pinagsasabi at mabagal kumilos. Nakita ko siyang papalayo sa akin. Hindi man lang tinulungan. Ganito ba ang gusto mong mapangasawa, Isabel? Ganitong ugali? Pag ako talaga may ganitong ugali ng asawa, hindi ako magkakamaling unahan na siya at patayin. Grabe, patay agad? Napabuntong hininga na lamang ako at sumunod sa paglalakad niya hanggang sa makalabas na kami sa room na yon. At makalabas nga sa ospital. Sumakay siya sa isang van. Nakita ko mga tauhan itong inaalalayan siya. Siya pa talaga ah? Ano ba siya, baldado? Ang dami niyang bodyguard. Eh kung tutuusin, mayaman nga siya at maraming kalaban kaya ganito. Mafia boss. Faster woman. Sigaw niya sa akin kaya nabalik ako sa ulirat. Hilig ba niya talagang magsisigaw? Namakasakay ako sa van, hindi nga ako nagkamali sa sunod niyang ginawa. Eh sinakal lang naman niya ako eh. Sakal-sakal pa rin niya ako hanggang ngayon. Pilit kong pumipiglas kaso ang lakas niya. Nanilisik ang mga mata niya sa galit. Napahinto ang pagsakal niya sa akin nang tumigil na sinasakay naming van. Marahas niya akong hinila palabas ang van at ipinasok sa malaking gate. Sobrang dilim ng paligid, tanging ilaw ng gate ang nagsisilbing ilaw. Marahas niya akong pinasok sa isang kulungan ng aso. Shit, ano bang... Magtanda ka dyan, yan ang parusa mo. Pabagsak niya ang isinara ang malaking pintuan ng kulungan ng aso at kung ano-anong nilagay niyang lock dito. Agad kong hinawakan ang kulungan at pilit yung yuyugyog. Palabasin mo ako dito. Sigaw ko sa kanya.
Binigyan niya lang ako ng masamang tingin bago umalis. Pag nakataka sa isang van, papatayin ko kayo. Banta niya sa mga bantay na nakatayo sa gilid ng kulungan. Nakita ko tong pumasok sa malaking bahay. Para akong maiiyak na ewan dahil sa ginawa niya. Isinakal at kinulong ako dito. Bakit parang wala akong laban sa isang to? Agad ako umatras sa pagkakaupo at sinipa ang bakal. Shit kayo! Palabasin niyo ako! Malakas kong sigaw habang pinagsisipa ang bakal. Tumigil ka! Gusto mong mamatay ngayon din? Sigaw sa akin ang lalaki. Mas mabuti pang ang patay na lang ako kaysa manahimik ka. Masama ang tingin ko sa lalaki. Buisit na buhay to ha. Pero hindi to mangyayari sa akin dahil sumabay din ang masamang panahon. Biglang bumuhos sa napakalakas na ulan kaya nagsitakbuhan ang mga lalaki sa malaking bahay para makapagsilong doon. Naiinis na ako dahil sa pangyayari ngayon. Ganito kaagad ang bungad sa akin? Basang-basa na ako ng ulan. Nakatingin lang ako sa malaking bahay. Nakita ko agad sa itaas noon isang bultong nakatayo sa bintana. Alam kong si Logan yon. Sa katawan pa lang nito alam ko na. Alam kong dito siya nakatingin sa akin kaya tumalikod na ako. Pumunta ako ng sulok kusan may maliit na kahoy. Sumiksik ako para hindi mabasa ng ulan pero nabasa pa rin ako. Lumakas ang hangin kaya sobrang ginaw na. Ilang minuto ako nakaupo hanggang sa tumigil na rin ang ulan. Sobrang gabi na't wala na rin nakatayong bulto sa bintana at patay ng ilaw. Pati ang nagbabantay sa akin nakakupo lang at tulog na tulog. Nag-isip ako ng paraan kung paano makakawala dito. Marunong naman ako magbukas sa iba't ibang lock kaso parang ibang lock na ito kumpara sa mundong naroon ako. Nalilito naman ako dahil doon. Biglang may nakita akong isang maliit na kayo kaya napahawak ako doon. Tinignan ko kung anong dapat gawin. Dapat makatakas ako dito. Agad kong inumpisa ng pagkalkal sa damo pero bumagsak ang balikat ko dahil sa nakitang may semento sa ibaba ng damo. Nawalan na ako ng pag-asa magkalkal dahil doon gusto ko na lang matulog. Sobrang sakit ng pagkakasakal niya sa akin. At paghila nito sa kamay ko, tapos ito pa ang nangyari. Basang-basa ako at ginaw na ginaw. Inayos kong posisyon ko at sumandal sa bakal. Pinikit ko ang mga mata at napilitang matulog. Nagising ako dahil sa ingay ng susi. Susi? Agad ako napatayo. Nagmulat ang mata ko at nakita isang lalaking binubuksan ng kulungan. Kahit ramdam ko ang sakit sa katawan dahil hindi komportable ang pagkakatulog at malamig ang damuhan, kinaya ko pa rin. Na makita ang binuksan nito ay tumingin muli sila sa akin. Papalayain na ba nila ako? Lumabas ka na. Mahina, ngunit bakas ang galit sa tono ng lalaki. May galit ba sila sa akin? Kay Isabel. Hindi ko na lang pinansin ang lalaki at tumabas ng kulungan. Napatingin pa ako sa kulungan ng aso. Grabe, nagkasya talaga ako dyan? Maliit siya pero nagkasya ako. Pumunta ka na po sa silid ninyo at pinapasabi ni boss na huwag kang gagawa ng kalokohan dahil kahit siya ay mismong papatay sa'yo. Malamig pa nitong banta sa akin. Ako ba hinahamon niya? Ang isang kinatatakotang asasin, hinahamon lang isang punggok na nasa harapan ko? Baka ikaw ang unahin kong patayin. Sige, salamat, sabi ko at umalis na. May nakasunod pa rin sa akin na siyang iyahatid ako sa silid ko. Akala ba niya tatakas ako? Pumasok ka na. Galit pang sabi nito sabay tulak sa isang kwarto. Napatingin ako na masama sa lalaking nagtulak sa akin pero niwan ang bakas ang takot sa mukha niya na magyabang pa itong tumawa at tinalikuran ako. Makita lang kita mamaya. Ibinagsak niya ang pagsara ng pinto kaya ako ito parang tanga. Magpapatalo ka ba naman sa mga lalaking yon, Leona? Isisiw lang sa iyong pagpatay kaya patayin mo na. Napangiti na lamang ako dahil sa makulit kong isip. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon gagawin kong impyerno ang buhay ng boss nila. Agad akong lumapit sa kama at humiga. Nakatingin sa kisame at nag-isip ng kung anong gagawin mamaya. Sa mga oras na ito, sigurado na sa trabahong asawa ni Isabel at pinigurado ako na sa underground yun kung sandun sa namamalagi. Tumayo ako sa pagkakahiga at nagpunta sa banyo. Katulad ng banyo sa mundong ginagalawan ko ay magkatulad lang din ito sa mundong ito. Hindi nagkakalayo ang mga gamit nila at hindi rin magkakalayo ang mga bahay. Ang pinagkaiba lang ang weirdo ng mga pangalan lugar. Lucraco City, Nazatin City, Isabelovi City at Dragon City. Sa apat na city niyan isang namamahala o kaya presidente ng iba't ibang lugar.
ang Lucaro City. Ang tanging mga sundalo at mga militar ang nakatira. Kung kaya gusto mong mag-aral ng militar, dito ka ilalagay. Ang namamahalan naman ito ay si Levi Beltran, isang magaling na sundalo. Bahagi din siya ng organisasyong mafia. Ikatlong basa, ang Amian City. Ito ay city kung saan dito naman sa lugar na ito nag-aaral ng medicine. Ang namamahala o presidente dito ay si Jackson Lazatin, isang magaling at kinatatay kutang doktor. Bahagi din kasi siya ng mafia. Pangalawang bansa, Isabelo V City. Ito ay city ng mga negosyante. Ang namamahala o presidente ng bansa, ama ni Madeline Isabel Dionisio na si Archie Dionisio, isang napakagaling na businessman ng bansa. At ang nangungunang bansa ay ang Red Dragon City. Ito ang pinanghahawakan ng ama ni Logan Cordero Red Dragon na si Jeremy Clark Red Dragon. Ngunit dahil sa katandaan ng ama ay pinasa ito sa anak, kaya ang namumuno nito ay ang anak niyang si Logan na asawa ni Isabel. Kinatatakot ang mafia boss at sikat din sa negosyo si Logan. Kaya siguro na in love si Isabel dito dahil sa talent ng mokong na to. Nagtataka kayo ba't ko alam? Eh sa libro lang naman. Matapos kong maligo, nagbihis na ako ng damit. Wala rin namang pinagkaibang damit sa mundo kung saan ako galing. Magkasing katulad lang talaga. Bigla ako nagutom kaya lumabas ako ng kwarto. Kaya hindi pa ako nakakalabas na may biglang pumasok. Sino ka? Napaatras ako dahil sa samang itsura nito. Nakangisi ito naglalakad papunta sa gawi ko. Kaya wala akong choice kundi ang magtanong. Anong gagawin mo? Taka kong sabi. Wala naman si boss dito kaya solong-solo kita ngayon. Nakangiting sabi niya at naglakad na papalapit sa akin. Ah, gusto niya makaisa sa akin? Sige, bibigyan ko siya ng isa. Napangiti ako at lumapit sa kanya. Makaisa? Sabi ko sabay haplos na nasa ibaba niya. Wala ko mahawakan, maliit. Yan ang gusto ko. Natigil siya sa pagsasalita nang diinan kong kanyang ari at mabilis sa sinipa ito. Papatayin kita. Hindi na ito nakagalaw dahil sa pagsipa ko sa mukha niya. Tumalsik ang dugo sa pader at halos pumuti ang mata niya dahil sa ginawa ko. Mahina pa ako natawa at pumunta sa gawin niya. Agad kong hinilang katawan niya at nilabas sa kwarto ko. Pinasok ko to sa isang kwarto na sa tingin ko ay bodega. Iniwan ko na lang ang katawan niya doon. Mahina ako napatawa na makita ang kasama niya na naglakad sa may sala. Hindi man lang narinig ang sigaw ng kasama nila sa kwarto ko kanina. Mas ayos yun kesa malaman nila ay dinapagod ka pa sa pagpatay sa mga ito. Nilampasan ko na lang ang lalaki. Pumasok sa kusina. Kumuha ako ng mansanas at kinain yon. Payapa ako naglakad papunta sa sala at patalo na umupo sa sofa. Binuksan ang TV. Parang wala lang nangyari. Tol, nakita mo ba si Alan? Napalingon ako sa nagsalita. Kausap itong isang lalaki na naglalakad kanina dito sa sala. Hindi eh. Ang sabi niya may pupuntahan lamang daw siya. Sabi nung isa. Napatawa na lang siguro ko dahil yung Alan na tinutukoy nila, ang Alan na pumasok sa salid ko at may balak na gawin sa akin. Huli na kayo sa balita, patay na si Ala. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Bakit ka nandito? Pumasok ka sa kwarto mo. Sigaw nito sa akin at napasimangot na lamang ako at napairap. Tumayo na ako at nalapitan ang lalaking galit na galit sa akin. Mag-ingat ka mamayang gabi. Sa pagtulog mo baka hindi ka na magising. Nakangiti kong bulong dito bago iniwan siyang nakanganga na hindi makapaniwala. Sino ba namang hindi makakapaniwala kung ikaw na mahinay nagbanta ng isang tauhan ng hudas na boss nila? Kalokohan? Mabilis kong pinalitan ang damit ko. It's already 12 a.m. at tutuparin ko ng plano kung pumasok sa kwarto ng hudas at patayin siya. Mas okay nang uunahan ko na siya kaysa ako na ang mamatay niya. Dahan-dahan ko inangat ang black leggings at sinuot ang itim na mask. Sinuot ko na rin ang itim na sombrero at dahan-dahan ang umalis sa kwarto ko. Mas mabuting hindi niya makita ang mukha ko para hindi niya nakumultuhin. Dahan-dahan ko binuksan ang pintuan ng kwarto ko at tumingin sa labas kung may mga bantay ba. At swerte nga ako ngayon dahil wala. Kanina pa nakauwi si Judas at nagpapahinga ito sa kwarto niya. Iniintay ko talaga mag 12 a.m. para dito ko na siya aatakihin. Siguradong mahimbing ang tulog ng Judas na yun. Na makalapit sa pintuan ni Logan, dahan-dahan ko itong binuksan. Mabuti na lang hindi nakalock. Ang swerte mo talaga, Leona. Sigaw ko sa isip ko at napangiti ako at namakitang sobrang dilim ng paligid. Buti na lang sanay ako sa dilim. Dahan-dahan ako naglakad pupunta sa kama niya. Pasikreto kasi akong pumasok dito kanina para pag-aralan ng kwarto niya.
Namarating ang kama niya, tiningnan ko pa ang mukha niya. Himbing na himbing sa pagkakatulog ang Judas. Dahan-dahan kong kinuhang nakuha kong armas kanina, saka pinatay ang isa sa mga bodyguard niya. Hanggang ngayon wala pa rin silang alam na ako ang pumatay at hindi pa nila kilala ang bangkay ng lalaking yon. Agad kong itinutok ang armas na lalaking himbing ang pagkakatulog. Akma ko na sanang ipuputok nang biglang tumilapo ng armas. Nanlaki ang mata ko na makitang nakatayo nito sa kama at masama ang pagkakatingin sa akin. The shit! Mahina akong sabi nang sigurin ako nito ng sipa kaya umiling agad ako. Nang makita kong kinuha niyang isang knife na nasa side table ng kama niya, wala akong magawa kundi ang tumakbo palabas. Buti na lang katabi lang ng kwarto niyang kwarto ko kaya mabilis ako nakapasok kaya taginubad ang sombrero ko. At mabilis sinubad ang damit at tumiga sa kama at nagtulog-tulugan. Naramdaman ko nagkakagulo ng lahat sa labas kang maya payapa akong pinikit ang mga mata na walang nangyari. Hanapin niyo! Umalingaw ang sigaw ni Logan sa buong bahay. What? Ang tanga-tanga ninyo nakatakas. Sigaw pa yat may narinig ako isang putok ng armas kung kaya napangiti ako nang wala sa oras. Ang bobo naman nila. Di man lang nila nalaman ang galaw ko. Mga bobo, naturing ang mga alagad na mafia tapos mahihina. Buti na lang mabilis akong kumilos dahil kung hindi, mapapatay na talaga kami ni Logan. Hindi ko na muna siya guguluhin ngayon. Siguro, ipagpapaliban ko na muna ang pagpatay sa kanya. Gusto ko pahirapan muna siya. Bakit di nilang kaya lapitan mo may mga gustong pumatay sa asawa ni Isabel para exciting? Kinabukasan, gumising talaga ako na maaga para maabutan si Logan na hindi paalis ng bahay. Kaya bilang isang mabait at maalalahaning wife, pinagluto ko si Logan at pinagtimpla pa ng kape. Gusto ko nga sana na ganun lason, kaso hindi na muna. Papahirapan ko muna ang Logan na ito. At ngayon nandito ako sa harap niya, nakatayo at may mga ngiti sa labi. Han, good morning. Eat your breakfast na, pinagluto kita. Malambing kong sabi, sabay abot sa kanya ng adobo. Kurot na kurot ang noon niya na parang sasakali na naman ako. Pero pag ginawa niyo yung tatara ko sa lalamunan niyang kutsilong nasa mesa. What is this, ha? Iritadong sabi niya na patabog ginawa ka ng adobo. Muntik pa itong matapon dahil sa ginawa niya kaya nairita ako ng bahagya. Bakit bang arte ng lalaking to? Adobo, masarap yan. Bilang isang mabait at mahalalang wife, pinagluto kita. Pagsisilbihan muna kita ngayon habang nasa tamang pag-iisip pa ako. Mahina akong ibinulong ang panghuling salita. You, get out! Ayaw ko makita ang mukha mo. Sigaw niya sa akin. Hindi pa rin ako nagpatinag at tinabot sa kanyang hawak kong kape. Here's your coffee, mahal. Malambing kong sabi ulit. Bakit para nakakasuka ang mga ginawa ko sa kanya? Shit! Malakas siya na pabuntuhin nga at tumayo. Akala ko susugurin niya ako at sasakalin ulit kaso. Bruce! Okay. Wala na siyang paghihirapan. Nalutuin. Dalata po na yung lahat. Biglang uminit ang ulo ko. Hindi mapigil ang pagtingin sa kanya na masama. Siya na may nakatingin sa akin habang nakangiti. What? I don't like that food. Malamig niyang sabi. Inaasa ba niya ako? Binalikan ko ng tingin ang pagkain nasa sahig na at grabe, ang sarap pa naman ang luto ko noon. E di sana sinabi mong hindi mo gustong pagkain na yan? Sigaw ko sa kanya na kinagulat ko at kinagulat din niya. Porket, pak! Pak shit, malutong! Ang lakas ng pagkakasampal niya sa akin dahil parang matumba ko at napaupo sa sahig. Are you shouting at me? Sigaw niya sa mukha ko at tinura pa ako. Kung gusto mo, ikaw na lang kumain yan. Sigaw niya sabay turo sa pagkain nasa sahig. Nang talikuran niya na ako, ilang dilim ang paningin ko at biglang nagawa ka ng kutsilong nasa tabi ko at mabilis inihagi sa kanya. Kaya ngayon nahintusi at gulat-gulat na nakatingin sa kutsilong nasa tagilina ng mukha niya na tumama sa pintuan ng banyo. Inis kong singhal. Bago iniwan siyang di pa rin makagalaw. Nang makarating sa pintuan ng kwarto, binuksan ko ito at pabagsak na isinara. Warning pa lang binigay ko sa kanya. Pag sinagad niyang pasensya ko, baka itara ko na talaga. Someone's POV. Nakatingin ako ngayon sa babaeng naglalakad papunta sa hagdan. Kanina'y kitang-kita namin ang mga pangyayari sa mag-asawang ito. Doon pa man lagi sila nag-aaway. Ayaw na ayaw ni boss kay Ma'am Isabel dahil ito may gawa kung bakit nagkahiwalay si boss at ang kanyang girlfriend. Kami rin naman may galit kay Ma'am Isabel dahil sa unti-unting nauubos sa mga tauhan namin dahil sa kapalpakan niya. Lagi siya napapahama kaya dahil kami. Pero ngayon bakas ang gulat sa mukha namin lahat na makitang ginawa niya kanina.
Tinapunan lang naman niya ng kutsilo si boss at malapit na talaga ito sa mukha niya. Napansin kong hindi pa rin nakakagalaw si boss at parang gulat na gulat pa sa nangyari. Boss, mahina akong sabi. Doon lang siya gumalaw at tumingin sa amin. Let's go, sabi niya sa malamig na tono. Agad naman kaming nataranta at sumunod sa kanya. Namakalabas kami ng bahay, pumasok agad kami sa sasakyan. Kasama ko si boss dahil ako mismo ang driver niya. Kanina ko pa napapansin ang pananahimik ni boss. Sino ba naman ang matatahimik at mag-iisip kung bigla ka nalang tapunan ng kutsilo ng asawa mo na noon pa may ayaw ng manakit? Ayos ka lang ba, boss? Takang tanong ko dahil hindi ko na talaga mapigilan. Tangay na iusan ni boss at bumaling ang tingin sa bintana. Ano kayo mangyayari sa asawa niya? Itong si boss na piko na naman dahil sa ginawa nito kanina. Bahagya akong kinabahan dahil sa naisip. Sanay naman kaming makita sila nag-aaway, pero hindi ko lang matanggap ay ang pagtrato ni boss sa asawa niya. Sinasaktan niya ito. Hindi naman sa concern ako. Babae kasi yun tapos mahina pa. Tanging iyak lang ni mama narinig namin araw-araw, pero kanina, nagbagong lahat. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa kay boss, kundi tinapunan niya ng kutsilo at walang pakialam na lumayo. Grabe ang angas nun. Ngayon pupunta kami sa underground. Para asikasoy na naman ang mga naiwan ni boss sa papeles at para na rin sa training ng mga bodyguards. Madeline Isabel's POV. Payapa ako nakahiga sa kama. Hapon at wala akong balak na MOBA ang magluto dahil bad trip ako. At kanina pa ako iritang-irita sa sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. What? Ines kong sigaw. Ma'am, pinapatawag po kayo ni sir, sabi ng maid. Bakas ang kaba sa tono ng pananalita niya. Ayoko makipag-usap sa boss mo, kaya umalis ka na, sigaw ko. Pero ma'am, kung hindi po kayo pupunta doon, tiyak mamamatay ako. Nainis ako dahil sa tono ng pananalita niya. Umalis ka na, wala akong pakialam, sigaw ko. Gana ba sila katakot sa boss nila at nagbanta pa itong papatay ng maid kapag hindi ako pumunta sa kanya? Ngayon kailangan niya na ako para ano? Para pahirapan? Naputol ang pag-iisip nang biglang malakas sa kumalabog ang pinto at nasira ito. Anong... Hindi natapos ang pagsigaw ko na makita siyang papalapit sa akin at saka na naman ako. Bitaw! Sigaw ko at pinitag pumigla sa kamay niya, pero ang dilim ng paningin niya para diinan pang lalong pagkakasakal sa akin. Ano bang problema na isang to? Nagulat na lang ako dahil sa ginawa ko. Hindi ko siya sinakal, kundi hinalikan. Bakas ang gulat at hindi makagalaw siya sa kanyang kinatatayuan. Ang pagkakasakal sa akin hindi niya humihigpit dahil sa ginawa kong paghalik sa kanya. Oops, apektado ba siya? Mabilis kong tinulak siya at may gawa ng paghalik. Pak! Ako pa talagang balak manampal eh, no? Pero sampal yon dahil sa ginawa niyang pagsakal sa akin. Ngayon mo ako simulan. Pero imbes magalit siya sa ginawa ko malakas sa pagsampal sa kanya, ang ginawa ng gago ay hinalikan na naman ako. Pero hindi na yung dampi kundi marahas na halik. Napakapit ako sa batok niya nang ilapit niya ulit ang mukha sa akin. Silip-sip niya ang bibig ko at marahas itong binubuksan ang bibig niya gamit. Kaso matigas ako kaya tikam ang bibig ko habang siya inis na inis sa akin. Shit! Open your mouth! Galit niyang sigaw sa akin bago binalik ulit ang bibig sa bibig ko. Hindi pa rin ako nagpatinag. Tikom pa rin ang bibig ko kaya nagulat na lamang ako nang bigla niya akong buhatin at inihagis sa bintana. Inihagis niya ako sa kama at pumaibabaw siya sa akin. Diba ito naman ang gusto mo? You shit! Inawakan niya ang bibig ko. Pilit itong binubuka kaya ako hindi ko napigilang bumuka ng kusa ang bibig ko. Kaya nakapasok pa ang pesa niyang dila sa bibig ko. Narinig kong mahinang ungol niya dahil sa ginawa niya, pero ako itong parang patay na nakahiga habang di gumagalaw at tayo siya lang gumagalaw sa amin. Siya lang ang nagkokontrol ng ginagawa niya. Napasigaw na lamang ako nang bigla niyang punitin ang damit ko, kaya bungad na bungad sa kanyang pula kong bra. Shit naman no? Sigaw ko at mabilis na kinuha ang damit ko. Shut up woman, this is what you want, right? Sigaw niya sa akin. Akma na sana akong tatayo, kasi mabilis na naman niya akong perhiga. Pesa talagang lalaking to eh. Ano na, Leona? Papayag ka na lang bang harasin ang pesting yan? Nang mahawakan niyang bewang ko, dahan-dahang pumaibaba sa hita ko. Kasi natigil ang paggapang ng kamay niya na makarinig kami ng sunod-sunod na putok ng armas. Shit! Mabilis siyang tumayo at ginawang armas na nasa likuran niya. Dumingon siya sa akin. Masama akong tinignan. Babalikan kita.
hindi pa tayo tapos. Sigaw niya at mabilis na umalis. Ako naman tong nakatingin lang sa nilabasan niya. Tahimik ako. Hindi makapagsalita. Para ako napipedal sa nangyari. Be, first time yun. Bang, bang, bang. Sunod-sunod ang palitan ng putok ng armas. Bumangon ako sa pagkakahig at tumingin sa bintana ako. Nakita ko ang palitan ng armas ng bodyguard ni Logan at ang mga nakaitim na lalaki. Nagulat ako nang biglang may nagputok ng armas malapit sa mukha ko. Mabuti na lang di ako natamaan. Shit! What are you doing, woman? Pumasok ka! Sigaw ni Logan habang palitan na naman ang putok. Napabuntuhan niya na lang ako at pumasok. Isinara ko na ang bintana. Pumunta ako sa pintuan ng kwarto at kitang-kitang pagkakawasak nito. Napabuntuhan niya ulit ako at kumuha ng mga gamit pang ayos ang pintuan. Bang, bang, bang! Napapainin ako dahil sa ingay ng mga armas. Ang istorbo nila. Kinuha kong martilyo at pakot. Agad ako nagpunta sa pintuan ng kwarto ko. Inayos ito. Lakas naman ang pagkakasipan ng pesa na yon at talagang wasak na wasak ang pintuan ng kwarto ni Isabel. Napabuntong hininga muna ako bago nakikisabay sa pagputok ng armas ang pagpukpuk ko sa pintuan ng kwarto ko. Paano ba kasi ito? Buisit? Iba kasi yung hugis ng pako nila, nakakainis. Nang matapos ang pag-ayos ko sa pintuan, narinig ko pa rin ang palitan ng putok ng armas. What are you doing? Sigaw ni Logan. Nandito na pala siya sa harapan ko. Anong ginawa mo? Taka ulit na sabi niya. Inayos yung nasirang pintuan. Bobo? Sabi ko at inirapan siya. Are you serious? Sa gitna ng labanan, nagawa mong ayusin ang pintuan. Hindi ka malang nagtago at baka makita ka ng mga kalaban? Sigaw niya sa akin. Ano pong pakialam ko? Eh sila naman ang magkaaway at hindi ako ah. Kayo naman na nag-aaway eh. Bumalik ka na doon, baka maubos. Ah, ano ba? Sigaw ko nang hilahin ako nito papasok sa kwarto ko. Stay here. Pag nakita kitang lumabas, ako na mismong papatay sa'yo. Galit niyang sabi. Mas mabuting mamatay na lang ako sa kamay ng kalaban mo kaysa mamatay sa mga kamay mo. Hindi ka tanggap-tanggap yon. Sabi ko at nakita kong pagurot ng noon niya at umalis. Nakaka-stress ang buhay na to. Inayos ko ng sarili at humiga sa kama. Napatingin muna ako sa pintuan ng kwarto. Butit ayos na ito kaya tumayo ako para isara ang pinto. Hinarangan ko na rin to at ang malaking cabinet para hindi na talagang mabuksan. Ngayon tingnan natin kung makakabalik ka pa. Pestik ang Logan ka. Gusto mo pang makaisa ha? Agad akong sumampa sa kama at natulog. Narinig ko pa rin ang palitan ng bala sa labas pero hindi na yun sunod-sunod pa. Siguro maya-maya tapos na sila. Na makaramdam ako ng antok, nakatulog agad ako. May naramdaman akong kakaiba, parang may tao sa kwarto ko. Dahan-dahan to naglakad, alam kong pupunta to sa gawi ko kaya nagpanggap ulit akong tulog. Ramdam ko ang presensya niya papalapit sa akin. Kaya na makalapit na siya agad akong kumuha ng unan para itapon sa kanya at sapol sa mukha. What the? Napalingon ako sa sumigaw. Si Logan pala. Oh, ikaw pala, han? Bakit ka nandito? Akala ko, shut up. Eh kasi natutulog na ako. I don't care. Sigaw niya pa at lumapit sa akin. Teka, saan siya dumaan? Napatingin ako sa pintuan. Nandoon pa yung cabinet na iniharang ko. Doon. Turo niya sa isang maliit na pintuan. Nanlaki ang mata ko at mabilis na tumayo. Pumunta ako doon at gulat na gulat na nakatingin sa maliit na pintuan. Pumasok ako doon at shit. Konektado yung maliit na pinto sa kwarto niya? What? Inis niyang sabi sa akin nang tignan ko siya na masama. Siguro, pinagsamantalahan mo ko habang natutulog, no? Inis kong sabi. Why would I do that? Taka niyang sabi at lumapit sa akin. Come here. Hindi pa tayo tapos kanina. Sinamaan ko ulit siya ng tingin at, ouch! My ego! Sigaw niya na sipain ko ang aring niya. Ayan, para mabaog ka na. Sobrang sama ng tingin niya sa akin kaya nung akma niyang sasampalin, inunahan ko na naman siya. Sinipa ko ang tagilidan niya at tumilapon siya sa kama at tulog. Ganun na ba kalakas yung sipa ko para makatulog siya? Napapainin akong iniwan siya sa kama ko. Pumasok ako sa maliit na pintuan ko saan konektado sa kwarto niya. Napahinto ako kung gaano kalaki pala ang kwarto niya. Nagulat na lang din ako na makita ang isang picture frame na tumumba agad ko itong tinayo at gulat na gulat sa nakita. Sino bang hindi magugulat kung ang picture ng kasal ni Logan at Isabel ay nandito? Akala ko ba hindi niya gusto si Isabel? Dapat tinapon niya ang mga litrato. Napapailing akong binalik ito sa pwesto niya at humiga sa kama.
Ang lambot ng kama niya at ang bango pa. Nanonood sa ilong ko ang bango ng kama, talagang masasabi mo, lalaki nga ang humika dito. Ipinikit ko ang mata, tatulog na lamang. Grabing buhay to. Maaga akong gumising para maligo. Inayos kong damit ko na kinuha ko sa kwarto kanina. Nandoon pa rin si Logan at tulog na tulog. Ewan ko nga kung tulog ba yun o patay na. Napapailing akong pumasok sa banyo ni Logan. Ang laki ng banyo niya kaya free ako magpakalunod sa bathtub. Pumesto ako at hinubad ang lahat ng damit ko. Nag-shower muna ako bago lumusong sa bathtub at tumiga doon. Napakasarap at tamang-tama lamang ang init at lamig ng tubig. Habang nag-iisip kung ano ulit ang gagawin ko ngayon, napag-isipan ko. Gumana na lamang papunta ako sa mall at mamimili ng damit. Napangiti pa ako sa naisip. Wala naman kasing pakialam si Logan kung gumala ako. Isa pa wala siyang pakiki-Isabel nung nasa basa pa ako ng libro nila. Heist. Napasinghap ako at inayos ang pagkakahiga sa bathtub. Matapos ko magbabad sa bathtub, umulit-ulit ako sa shower. Matapos nang lumabas na ako. Pero nagulat ako na makita kong wala na mga damit ko at sa kama. Napalingon ako sa ilalim. Tiningnan doon kaso wala din. Nang pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Logan. Nakatalikod sa bintana para may kausap sa telepono niya. Okay, I love you. Huling narinig kong sabi niya bago binaba ang telepono. Bakit parang nasasaktan ako sa narinig? Hindi. Baka ganito lang talaga si Isabel kapag nakikita niyang in love pa rin si Logan sa ex nito. Nagulat ako na magdamang paningin namin pero mas nagulat pa ako na makitang hawak niya ang bra at panty ko. Hoy! Manyak ka akin na yan! Sigaw ko habang turong underwear at bra ko. This? Tinaas niya ang bra at panty ko. Akala ko pasalubong to sa akin. Nakangiting sabi niya sabay lakad papunta sa gawi ko. Tinignan niya ako mala ulo hanggang paa. Shit! Are you ready? Nagulat pa ako dahil sa ginawa niya. Inawakan niya yung towel at hinubad. Pero nagulat na lang ako dahil akala ko may iba siyang gagawin. Ako na. Masamang tingin ang iginawad ko sa kanya. Ako na. Panggagaya niya pa sa akin. Open your legs, babe. Nahiya ako dahil bungad na bungad na sa kanya ang walang saplot kong katawan. Shit! Mahini niya pang sigaw at nakatingin pala siya sa hiyas ko. Kaya tinakpan ko ito. Bastos! Sabi ko. Open your legs! Sabi niya kaya binuka ko na lamang. Inaplos niya ito at tinuon ng tingin sa panty. Iangat mo yung paa mo para... Pak shit! Mabilis kong inangatan pa ako at sinuot na niya yung panty ko. Tumayo siya sa dibdib naman siya ngayon nakatingin. Grabe, para namang ulo lang isang to kung makatingin na. Your hands, babe. Agad kong inilapit ang kamay ko sa kanya. Ipinasok yung number ako at sinuot ito. I love this. Nakangiting sabi niya pa. Para natuloy akong lumpo na siya na mismo nagbihis sa akin. Araw-arawin kong trabahong ito. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo ako nang gagawa nito araw-araw. Maliwanag? Napapailing na lang ako dahil sa sinabi niya. I can't believe this. Inis na inis ako ngayon dahil sa mga bantay ni Logan na sulod na sulod sa akin. Hanggang ngayon nandito pa rin ako sa mulat palakad-lakad lang. Para ring mga tangang tauhan niyang sumusunod sa akin na makita nilang pumasok ako sa pambabaing damitan na natili sila sa labas. Napangiti ako dahil hindi man lang sila pumasok kaya ang makulit kong utak agad na namili ng damit at nagbihis. Iniba ko rin ang pagkakatali ng buhok ko kanina. Kinuha ko pang isang pang-cowgirl na sombrero at agad naglakad palabas. Hindi mo lang napansin ng mga staff ang pagkuha ko ng damit kaya payapa ako naglalakad palabas. Nakita ko mga taong nakablock at bisita sa paghintay sa labas. Hindi mo lang nila ako nakilala. Nakangiti akong tumango sa ibang nakatingin sa akin. Kahapon nga dito rin ako pumunta kaso wala akong nabiling damit ni isa dahil sa mga taong lagi akong tinitigyan na. Ito naman kasi mga tauhan ni Logan, kumakasunod para akong tatakas o kaya mamamatay. Walang sabi nga ng boss nila, bantayan ako ng maiki. Pag napahamak ako, baka silang mamatay. Ewan ko sa lalaking yun, bakit parang bumait na ata? Naalog siguro yung ulo o kaya nagka-amnesia kaya ganun. Nang makalabas ako ng mall, payapa akong pumunta sa ibang boutique. Dito na lang ako pipili ng damit kesa sa mall. Maraming tao at hindi ako makakapili ng maayos. Pumasok ako sa isang boutique at namili ng damit. Magaganda ang damit na dito. Magkasing katulad din sa mundong Earth. Agad ako namili at bumili na rin ng mga gamit katulad ng underwear, bra at iba pa. Kumuha din ako ng ilang sombrero at sapatos na bibilhin ko. At saka bumili na rin ako ng dress at iba pa. Dapa! Oh my God! Hala, ano nangyayari?
Maganda pa, sabi. Babarilin kita. Napalingin ako sa mga tao nagkakagulo. Hindi. Nagkakagulo sa loob ng butiko saan may mga armadong lalaki ang nakapasok. May isang lalaking lumapit sa cashier. Pilit itong kinukuha ang pera at may isa na may nakatutok ang armas sa mga babae at lalaking nasa malapit na cashier. Tanging ako lang hindi na napansin na sa mga nasa dulo ako at namimili ng damit. Tumahimik ka, babarilin kita. Sigaw ng lalaki sa isang batang babae na umiiyak. Mama! Ang lakas ng pagkakaiyak ng bata at tinahanap itong magulang. Ang anak ko! Napatingin ako sa tagiliran na makita ko ang isang ginang na nakatago sa dulo kung saan talaw na talaw niya ang bata. Bakas ang lungkot sa tono niya. Ang anak ko! Mahina niyang usal habang umiiyak. Napalingon ako sa batang iyak pa rin ang iyak. Naiirita ng lalaking nasa harapan niya. Kumuha ako ng hangin. Napalakas ang bundong hininga ko kaya napalingon sa akin ang babae. Nausal ko na lang at mabilis kinuwang pa yung nasa balikat niya. Agad ko itong tinapik sa mukha ko. Tanging mata lang nakikita sa akin. Sinuot ko na nila ang sombrerong binili ko at naglakad papunta sa harapan. Miss, anong gagawin mo? Napalingon ako sa ginang. Bakas ang pagkatakot sa mukha niya. Sinenyasan ko na lang siyang tumahimik kaya tumahimik na siya. Naglakad ako papunta sa gawin ng lalaki. Apat silang nandito. Yung isa'y nakawak sa isang bag habang inaalalayan yung isang lalaki para makuha ang pera. Yung isa naman ay nakabantay sa mga babae at lalaking nakaupo habang tutok ang armas dito. Yung isa namang lalaki na mas malayo sa gawin ng tatlo, yung pikon na pikon sa bata. Kaya ang ginawa ko, inuna kong pinunta ng lalaking nakaharap sa bata ngayon. Kinuha kong isang kamay ng manikin at pumunta sa gawin ng lalaki. Hindi man lang yan napansin ang paglapit ko dahil nakafocus siya sa batang umiiyak. Tumigil ka, sabi. Mabilis kong pinukpok sa ulo niyang hawak kong kamay ng manikin dahil sa akma niyang pagkasa ng armas. Nakita kong batang tumigil sa pag-iyak habang gulat na nakatingin sa akin. Inismiran ko lang ang bata at walang hiyang kinuha ang armas na nasa sahig. Sinenyasan ko muna ang batang manahimik habang nakaturo sa isa kong kamay sa ina nito. Dahan-dahan siyang tumakbo papunta sa ina niya. Kaya tagtago ulit ako at nakita ko isang lalaki papalapit sa gawin ng kasama niyang nakatulog na. Nasaan na ba yung isa? Aalis na kami. Sabi nito hanggang makarating siya sa gawi ko. Agad ko siyang tinadyakan kaya napahiga siya. Napatingin siya sa akin. Nakita ko pang pagkagulat sa mata niya kahit nakatakip ang bibig niya. Tanging mata lang ang nakikita ko. Sino ka? Bang! Wala na akong pag-aalinlangan. Ipinutok ko ang armas sa paa niya kaya't napahiyaw si Zia. Mabilis kong sinipa sa kamay niyang armas na hawak niya at tinadyakan siya. Ano? Ano yung puntahan mo? Shit! Sigaw ng lalaki at nakita ko pa ang isang lalaki na papalapit sa akin. Mabilis niya akong tinutukan ng armas kaya ginawa ko ng dapat kong gawin. Tinapon kong armas sa mukha niya kaya't sapol siya sa noo. Shit! Sigaw niya at tumayo siya at mabilis na sumugod sa akin. Pareho na kaming walang armas na hawak. Sinugod niya akong susuntukin na sana sa mukha. Mabilis kong inilagan at sinipa ang tagilidan niya. Mabilis naman siyang bumawi. Sinuntok ako sa tagilinan kaya't napaatras ako. Agad akong kumuha ng lakas at mabilis na umikot. Sinipa siya sa mukha. Nakita ko ang galit niyang mukha na masipa ko siya. Pero hindi pa yun dahil sa nakita ko na rin ang isang lalaking may bitbit ng bag. Nakatutok sa akin ang armas niya. Nakita ko naman ang isang lalaking mabilis yung sinipa sa kamay niya kaya tatapon sa malayo. Inis niyang tinadyakan ng lalaki at sumugod sa akin na makita niyang hindi makatayong kasama niya. Ngayon silang dalawa na nakikipaglaban sa akin. Palitan kami ng suntok. Isa laban sa dalawa. Panalo pa rin ako dahil nakakailig ako sa mga suntok at sipa nila. Mabilis kong kinuha ang isang damit, itinapon sa isang lalaki sa mukha niya. Tumalon ako at sumipa. Sa panga kaya't napatras at tumpa siya. Sumugod naman ang isa sa akin na may hawak na palang bakal na kinuha nito sa isang damitan. Mabilis niyang ipinalo ito sa braso ko kaya napaatras na naman ako. Masama ang tingin nilang dalawa sa akin. Nakita kong papalapit na naman ang isang lalaki na may hawak na ng bag. Ngayon tatlo na sila laban sa akin na nag-iisa lamang ako. Ngayon wala ka ng kawala, sabi nung isa. Sugurin siya. Sigaw niya sa dalawa na sa tingin ko ay siya ang leader nila. Palitan ng suntok, sipa at kung ano na pang pwedeng ipanglaban sa dalawang ito. Kaya na makabawi ako ay mabilis akong tumakbo papunta sa gawin ng isa at mabilis sinipa ito sa mukha.
Bigla tuloy ako napahinto na makita kong umikot ang mukha nito sa leeg. Na makita kong patay ng isa dahil sa ginawa ko. Galit na galit sa mugod sa akin isa. Sipa, tadyak at suntok ang ginawa niya sa akin. Naiilagan kong iba pero may iba rin na natatamaan ako. Kaya bumawi na ako. Ako naman ngayon, sipa, tadyak at suntok ang ginawa sa kanya. Tayong kamay niya lang ginawang pagprotekta sa mukha niya. Sinipa akong tagilidan niya kaya't napaupo siya. Mabilis kong kinuha ang kamay niya, tinayo siya at binalibag kaya wala na siyang mali ngayon. Mamatay ka na. Napalingon ako sa likuran. Nakita ko isang lalaking leader nila na tinutukan na ako ng armas ngayon. Mamatay ka na. Sigaw niya kasabay ng malakas na alingaungaw ng putok ng armas. Bang! At tumigil ang mundo noong ako'y ituro mo. At hindi ka lumayo noong ako'y sumusuko. At tagbago ang mundo noong ako'y pinaglaban mo. Wait, bakit parang narinig ko yung boses sa Sofia? Nahinto ang mundo ko na makita kong nakaburita ng bangkay na isang lalaki sa harapan ko. Akala ko patay na ako, pero nagpapasalamat ako dahil buhay pa ako. Mabilis kong hinanap ang may gawa noon at nakita ko isang lalaki na nakatayo habang hawak ang armas. Baka sa mukha nito ang takot at kaba. Mabilis niyang nahagis ang armas at pumunta sa akin. Yes, are you okay? Baka sa tono ng pananalita niya ang kabado. Napangiti ako pero hindi niya nakikita ang pangiti ko. Yes, thanks for saving me. Nakangiting sabi ko. Yes, of course. Salamat din dahil hindi ko na siya pinatapos. Agad akong umalis sa butik na yon. Daladala ang mga damit na pinamili ko. Miss, wait. Miss! Hindi ko na rin pinansin ang lalaki na kasunod sa akin. Hindi ko pa rin tinatanggal ang takip sa mukha ko, pati na ang sombrero. Miss, anong pangalan mo? Sabi niya habang tumatakbo papunta sa akin. Tumigil ako at lumingon sa kanya. Baka sa naman ang takot sa mukha niya na makitang huminto ako. What can I call you? Call me Shadow Assassin. Pagsabi ko, sabay sumakay sa isang bus na paparating sa gawin namin. Buti na lang bukas ang pintuan nito kaya madali ako nakasakay. Okay, miss. Shadow Assassin? Dinig kong sigaw niya. Shadow Assassin? Sama naman ako ang endearment niyan, Leona. Bakas ang takot ng mga kasamaan ko habang nakatingin sa isang lalaki na kamaskara. Bakit inyo napatay? Galit itong sabi sa malamig na salita. Napayo ko kaming lahat habang naghihintay ko anong mangyayari sa amin. Masyado silang malakas, boss. Pagsabi naman ng isa kong kasamahan. Bakit pa siya nagsalita? Malakas? Mga inutol kayo. Mas malakas kayo kumpara sa kanila kaya kayang-kaya niyo silang tapusin. Mga inutol. Sabi niya at sobrang nakakatakot ang boses niya dahil sobrang tigas nito. Lalaki ako pero hindi ganyan ang boses ko. Kung hindi niyo siya mapatay dahil hindi niyong baing yun sa akin. Napalingon kaming lahat sa kanya. Anong babae? Boss, may asawa siya at ang pangalan niya, Madeline Isabel Dionisio. Sa ngayon, Red Dragon na siya kaya konektado sa kanyang lalaki. Pag nakuha ninyong asawa ninyo, dalhin niyo kaagad sa akin. Pagsabi nito, sabay may inilapag sa mesa, kaya't napatingin naman kami doon. Isang inosenteng mukha, kaya ba naming idamay ang napakagandang babaeng ito at sobrang inosente? Pag nakuha niyo siya, mabubuhay ang pamilya ninyo. Nakangiting sabi niya, sabay alis. Ito ang problema namin ngayon dahil hawak niya ang pamilya namin. Hindi kami makakawala sa kamay niya. Ano ba talaga ang kalagayan mo sa kanila? Hindi ko makalimutan ang una naming sabak sa labanan. Napakalakas sa mga tao ni Red Dragon at siya rin ang malakas. Hindi namin siya kakayanin dahil marami siyang koneksyon. Habang si Boss naman walang koneksyon pero gusto niyang mapatay si Mr. Red Dragon. Napabuntong hininga muna ako bago tumingin sa mga kasama ko. Tara na! Pagaya sa amin ng isa kaya agad ng lakad kami papalabas. Madeline Isabel's POV. Ramdam ko ang malalakas sa kalabog sa loob ng bahay. Kakabalik ko lang galing sa pamimili ng gamit. Hindi ko na hinintay ang mga tauhan ni Logan dahil nakasakay na ako ng bus papunta dito. Shit! Ano bang problema nitong si Logan? Ang ingay niya ng loob para may nasisirang gamit. Kaya pumasok na ako at kitang-kita kong nagkakagulo sa loob. Wasak na wasak ang TV habang mga sofa hindi na maitsura. At ang tauhan niyang nakaluhod sa kanya. Diba sabi ko bantayin siya na maigi? Ngayon nasa na? Where is my shit wife? Sigaw nito habang mahigpit ang pagkakahawak sa armas niya. Answer! Ano ba? Ang ingay mo? Sigaw ko at napatingin sila sa gawi ko. Isabel? Utal na sabi ni Logan. Ano na naman Logan? Ano ha? Sasakalin mo ako dahil huli akong dumating? Sasaktan mo ako dahil hindi ako dumating kasama ng mga bodyguards mo? Ano?
Natigil ako dahil sa mabilis niyang pagpunta sa akin at nayakap ako na mahigpit. Akala ko na paano ka na. Nakunot ang noo ko dahil sa mahinahon itong boses. May amnesia yata siya na nambubugbog siya eh. Bitawan mo nga ako, ang higpit. Sabi ko kaya binitawan niya ako. Nakakunot ang noon niya na makitang itsura ko. Sino bang magtataka kung ang buhok kong sobrang taas na hanggang bewang ay ngayon nasa liegan ko na lamang? What happened to your hair? Obvious naman na pinagpipilian ko, di ba? Sabi ko sabay buhat ng mga pinamili ko. Alis na ako at wait yung mga kalat mo, ayusin mo. Pag pinaayos mo yan sa katulong, hindi ka na makakapasok sa kwarto ko. Sabi ko sabay lakad papunta sa hagdan. Nakita ko mga tauhan niya na kayo ko, hindi ko na lang pinansin. Sa kwarto talaga, Leona? Ano naman ang gagawin niya sa kwarto mo? Nang makapasok ako sa kwarto ko, ay agad kong inayos sa mga kalat. Dahil bago pa naman ang mga damit ko, ay pinalaban ko na muna ito sa mga katulong. Habang nag-aayos, narinig ko agad ang ingat paglalakad ni Logan. At hindi nga ako nagkamali na si Logan yon kasi nandito na siya sa pintuan ng kwarto ko. Last night, how did you know? Alam ko ang pag-uusapan yan tungkol sa pagpapatulog ko sa kanya noong isang gabi. Simple lang, sinipa kita kaya nakatulog ka. Sabi ko na I don't believe you. Saan mo natutunan yan? Interesada talaga siyang malaman. Hindi ko alam. Basta nasipa lang kita tapos bigla ka nakatulog. Innocenting sabi ko. But it hurts. Ah, okay, forget that. Are you going to wash your body? Tuloy niyang sabi na kinataka ko. Bakit? What? Bakit? Anong gagawin mo? Are you serious? Nakalimutan mo na kaagad? Mabilis ko siyang tinapunan ng unan dahil sa kabaliwan niyang ginagawa. Ibaliw yatang lalaking to eh. Sino bang may gustong ang lalaking to magbibihis sa akin? Gusto ni Isabel kaya pagbigyan mo na. Napataas ang kilay ko at napapailing. Manahimik ka, Logan. Pagkasabi ko'y natigilan naman siya. What? You call my name. Malamig niyang sabi. Eh ano naman kung tawagin ko siyang Logan? Eh ano naman ngayon? Taka kong sabi. When you call my name, para siyang musika sa pandinig ko. Pero mas okay kung tatawagin mo ko Logan habang umuungol ka. Ngayon, picture frame lang tinapon ko sa kanya. Tatawa-tawa akong umiling at naglakad papunta sa pinto. Pagtapos ka na, bumaba ka na at sabay tayong kakain. Sabi niya at napapailing na lumabas. Tumawa siya. As in, tumawa talaga siya. At hindi lang yon. Talagang niyaya niya akong kumain. Okay, huwag kang magpapadala sa emosyon mo, Leona. Papatayin ka niya kapag nahulog ka sa kanya. Kaya't habang maaga pa, planuhin mong hindi mainlove sa isang yon at mag-focus sa pagpatay sa kanya. Sa sunod na lang siguro plano, nag-e-enjoy pa ako eh. Hindi makapaniwalang, naglakad-lakad lang ako papunta sa banyo at naligo. Matapos kong maligoy, pumunta agad ako sa baba. Nakita ko naman si Logan na nagbabasa ng libro habang nakabukas ang TV. Umupo ako malapit sa kanya. Lumingon siya sa akin pero ibinalik ka agad ang tingin sa binabasa. Napapailing akong kinuha ang remote. Kausap ko ngayon ng isang babae na umiiyak dahil sa nasabing insidente sa isang boutique kung saan sila namimili ng mga gamit. Napataas ang kilay ko na makita ang babaeng hawak-hawak nito sa kamay ang anak niya habang humihigpi. Hindi pa ba siya naka-move on? Ano po ang inyong masasabi, ma'am? Hindi pa ba siya naka-move on? Tanong ng reporter. Akala ko talaga mapapahama kaming lahat kanina. Sobrang kabo ko dahil kuhang-kuha ng mga lalaking anak ko. Pero salamat sa babaeng tumulong sa amin kanina. Napakagaling niya makipaglaban na talagang natalo niyang lahat ng mga nanloloob sa boutique. Hindi ako makapaniwalang may mga ganong babae dito sa lugar. Kabadong-kabadong pagsasalita niya. Pero nagawa pa nitong ngumiti. Nakilala niyo ba ang nasabing babaeng nagligtas sa inyo? Tanong na naman sa kanya ng reporter. Hindi po eh. Wala kasi siyang sinabing pangalan sa amin. Pagkatapos niyang lumpoy ng mga lalaki, umalis na siya kaagad. Sabi niya sa malungkot na salita. Ganun ba? Sabi naman ng reporter bago bumalik sa pagsasalita. Hindi matukoy kung sinong nagligtas sa mga taong nasa butik. Nagpapasalamat sila sa babaeng sumagip ng buhay nila. Napataas ang kilay ko. Nabigla na lang itong namatay. Napatingin ako kay Logan na hawak ang remote. Nakatayo na ito. Let's eat. Pag-iaya niya sa akin. Tumango ako at naglakad pasunod sa kanya. Nakarating kami sa dining room at tumupo na sobrang layo naming dalawa. Nasa dulo siya ng mesa habang ako nasa dulo din. Nakadas lagi ang kilay kong tumingin sa mga pagkaing nasa harapan ko.
Hindi ko alam kung matatawa ba ako o ano dahil sa andaming gulay at isa lang pamilyar sa akin na ulam dito. Sinabawang manok? Yun lang. Ang iba hindi ko na alam kung ano mga pangalan. Eat. Napalingon ako sa kanya at nakatingin pala siya sa akin. Okay. Sabi ko na lang at nagsimulang kumain. Habang kumakain, sobrang tahimik ng paligid. Ni isa walang nagsalita. Tanging plato at kutsara lang ang nag-iingay. Malakas ako na pabuntong huninga at tumayo. Are you done eating? Yeah. Why? Nothing. Bad trip? Ano bang trip ng isang to? Sanay naman akong tahimik na kumakain na pero bakit bad trip ako? Sige, kumain ka na dyan. I am done. Tumayo ito at mabilis akong nilapitan. Bakit? Let's go. Agad niya akong hinila papunta sa hagdan. Nakatingin lang ako sa kamay niyang hawak-hawak ang kamay ko. May kuryenteng dumadaloy dito na hindi ko mawari dahil lang sa paghawak niya sa kamay ko. Teka, hindi ko kwarto to ha. Agad akong tumigil dahil nasa harap na kami ngayon ng pintuan ng kwarto niya. Psh! Mahina niyang singhal at hinila na naman ako. Nang makapasok kami, tumayo siya malapit sa kama habang nakatingin sa akin. Naparunok ako na makitang hinubad niya ang kanyang damit. Sige, lumapit ka. Sigaw ko at mabilis ginawa ang espadang nakasabit sa padan ng kwarto niya. Natigilan siya at di makapaniwalang nakatingin sa akin. Kung anong kababalaghan niyo nasa isip mo, pag lumapit ka hindi ako magkakamali, itatara ko to sa'yo. Banta ko dito habang nakatutok sa kanya ang espada. Pero hinubad pa rin niya ang damit niya. Ano bang problema ng isang to? Can you please massage me? Napamaang ako dahil sa request niya. Massage? Mukha ba akong masahista? Baka ikaw. Kung ano nasa isip mo ha, magpapamassage lang ako. Sobrang sakit ng likuran ko sa paglilinis ng sala kanina. Napataas ang kilay ko. Eh, yeah. Sabi mo kasi pag hindi ko nilinis at nagpatulong ako sa katulong, hindi mo na ako papapasukin sa kwarto mo. Baka hindi na tayo maka... Ouch! Mabilis kong kinuha ang unan. Itinapon sa kanya. Tatawa-tawa itong humiga. Massage me, please. Please, aba? Linggo ngayon at walang trabaho si Logan. Siyempre, ako naman wala naman akong trabaho. Lagi lang ako nasa bahay. Minsan umaalis pero may kasama pa rin. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga pangyayari ng isang gabi. Flashback. Naiinis kong tinignan si Logan at agad na pumatong sa kama. Payapa lang tong nakatalikod habang hinihintay ang pagmamasahe ko sa likuran niya. Namahawakan kong likod niya, nakaramdam ako ng kakaibang kuryente. Napapaligiran akong sinimulang ibaba ang kamay ko hanggang sa bewang niya. Napataas ang kilay ko na marinig kong mahina nitong pag-ungol. Bastos naman itong isip ko. Bakit ka tumigil? Napalingon ako sa mukha niyang nakatingin sa tagiliran. Napilit akong tinititigan. Nausal ko na lamang at inumpisan siyang hinimasimas. There. Feels so good. Napataas ang gilid ng labi ko. Hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi niya. Pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko hanggang sa makabot ng kamay ko sa batok niya. Mahina akong pinisil ito. Napabitaw agad ako dahil sa ginawa ko. Nasakal ko siya. What are you doing? Iba na yun ha. Hindi makapaniwalang sabi niya. Anong iba? Minamasahe ko lang yung leeg mo baka kasi napagod ka kakayo ko. Pagdedepensa ko kaagad. Oh, okay. Sabi niya at bumalik sa pagkakahiga. Napahiga naman ako at inumpisan ulit ang pagmamasahe sa kanya. Jan, it feels good. Shucks, ang hali ng isip ko ha? Nang mabilis kong hinimasimas ang likuran niya. Ano ba? Kanina ka pa. Sigaw ko at malakas tinampal ang likuran niya kaya't napahiyaw siya. Ah, shit, what was that? Ewan ko sa'yo. Sigaw ko at mabilis umalis sa kama. Nagtungo sa maliit na pintuan para doon lang dumaan sa kwarto ko. Na makarating ako ipabagsak kong sinara ito at tinarangan pa ng aparador. Nalak ko na rin ang pintuan at payapang humiga sa kama. Pwisit na lalaking yun. Kala naman masarap talagang paghimas kung makaungol. Wagas. Wife, open the door. Dinig kong sigaw niya. Manigas ka dyan. Sigaw ko at nagtalokbong ng kumot. End of flashback. Sino bang mababaliw sa nakakarinig noon? Diyos ko, hey! Napalingon ako sa likuran. Si Logan pala. Nakangiti itong lumapit sa akin. Bakit parang di na to galit sa akin? Nung una para akong papatay nito dahil sa mga ginawa ko, ngayon parang wala lang. Hoy! Sigaw ko sa mukha niya. Naakba niyang ilalapit to at gagawaran ako ng halik. What? Anong what?
Kumakalapit yung mukha mo, parang close tayo ah. Noon nga ay para mo na akong papatayin dahil ayaw mo sa akin. That was before. Mahina niyang sabi. Sus! Inirapan ko lamang siya at umalis na sa harapan niya. Hey! Pagtawag niya sa akin. Hindi ko na siya pinansin. Tuloy-tuloy lamang akong nakapunta sa dining table. Na makaupo na yung namangha ako sa mga ulam. Siyempre, ako nagluto. Agad kong kinuha ang plato at kumuha ng pagkain. Nakita kong hindi gumagalaw si Logan sa pagkakaupo habang nakatingin sa mga pagkain. Kunot ang noon niyang tumingin sa mga maid. Hoy! Kakain ka o kakain ka? Ako nagluto niyan kaya huwag kang maarte. Sigaw ko sa kanya na kinabaling niya sa akin. Naparunok siya at kumuha ng adobo. Are you sure? Aba, magluluto ba ako ng pagkain kung hindi masarap? Sigaw ko na ikinatigal na naman niya. Okay. Usal niya at napabuntong hininga pa ito bago kumuha ng kanin at adobo. Agad niyang tinikman ang adobong manok. Ano, masarap ba? Pagkasabi ko dito, hindi siya lumingon sa akin. Nanatili ang tingin niya sa adobo na hindi makapaniwala. Well, ano? Masarap ang luto ko? Ano? Hoy, ano na? Pilit ko itong kinukulit kung ano ang lasa. It's good. Mahina yung sabi. Sabay subo ulit ng adobo. Nakita kong sunod-sunod ng pagsubo niya kaya't nataranta ko. Baka maubusan. Hoy, teka. Hindi pa ako nakakakuha niya. Natigil ako nang bigla niyang ibuhos lahat ng adobo sa kanyang plato. Gago ka talaga. Sigaw ko at mabilis lumapit sa kanya. Pilit ako kumukuha ng kahit isang paa lang ng manok. Hey, stop. Akin to. Nakita mo na sa pinggan ko na oh. Sabi niya tinaas pa ang plato. Aba, ako nagluto niyan, akin na. Ano ba? Mabilis kong kinuha ang kutsilong nasa lamesa at tinutok sa leeg niya. Bibigyan mo ba o gagawin kong adobo yung leeg mo? Maramig kong sabi na kinulok niya nang sunod-sunod. Yeah, sabi mo nga. Dahan-dahan itong ibinaba ang pinggan na nasa taas ng ulo niya. Good! Sabi ko at kinuha ang plato ko at kumuha ng tatlong piraso ng adobo. Oh, aangal ka. Sapakin kita dyan eh. Sabi ko, sabay kuha at bumalik na sa upuan ko. Paglingon ko sa kanya, sobrang lungkot ng mukha niya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sabi ko na makitang tinitingnan niya ako habang malungkot ang mukha. Ano bang problema ng lalaking to? Para sa adobo, pwede naman siya magpaturo sa akin para matuto siya kung paano magluto ah. Eh kung samahan mo na lang kaya akong bumili ng mga ingredients para sa adobo. Napabaling siya sa akin. Bakas ang saya sa mukha. Sure, when? Mamaya, pagkatapos natin kumain? Sabi ko. Napangiti naman siya at mabilis kinain ang dalawang pirasong adobo. Tinirahan ko pa naman siya. Dalawa nga lang. Matapos namin kumain, pumunta na agad kami sa palengke. Hindi na kami nagsama ng bodyguard. Tanging si Logan lang ang sinama ko. Ngayon, makikita mo kung anong rule ng mga mag-asawa. Nakangiti kong sabi sa isip ko. Kumuha na ako ng ingredients habang si Logan naman. Bit-bit ng mga pinamili ko. Dahil sa palengke kami, hindi maipinta ang mukha niya. Nakatakip ang isang kamay niya sa ilong, habang isang kamay may hawak ng mga gulay at prutas. Pumunta ako sa may mga karne at bumili ng manok at baboy. Siyempre, si Logan ulit ang pinagbit-bit ko. Okay ka lang? Napalingon ako sa kanya na makarinig ako ng bahagyang nasusuka. Putlang-putlang ang mukha niya habang nakahawak pa rin sa ilong. Kitang-kita ko ang buti lampawis sa noon niya at magulong buhok. Ang ganda pa naman ang forma niya. Kala mo kung saan siya pupunta eh, sa palengke lang naman. Hoy, ayos ka lang? Pagsabi ko. Shit, this place! Mahina niyang sigaw. Ipaparenovate ko na talaga to. Mahina pa niyang usal at napapailing na lamang ako. Arte naman ito. Kala mo naman kung sinong mayaman? Well, mayaman nga naman talaga. Ang arte nga eh. Dami mo pang arte, tara na nga. Sabi ko at naglakad na papalabas ng palengke. Marami kasing tao at isa pa, nagsisiksikan syempre. Itong si Logan na sa ganda ng damit siya lang ang pinagtitinginan. Ganitong outfit niya na imagine ko. Tapos nagbuhat pa siya ng mga gulay. Nang makalabas kami, pumasok agad ako sa kotse. Si Logan nilagay yung mga pinamili namin sa likuran. Nang makapasok siya, agad niyang kinuha isang spray at ipinang-spray sa sarili na open pa niya ang aircon ng sasakyan habang nakasandal ang ulo sa upuan ng kotse. Ang tindi talaga ng mukha niya. Ayos ka lang? Bakas ko noon sa tono ko ang pag-aalala sa kanya pero sa loob ko pinagtatawanan ko na siya. Yeah, mahina niyang sabi. Alis na tayo dito. Sabi ko tumango siya sa akin. Pinaandar na ang sasakyan niya.
Tahimik ang biyahe para kasing may iniisip tong si Logan, kaya hindi ko na lang siya ginulo. Nang makarating kami sa bahay, agad siyang naunang pumunta sa taas at ako na may pumunta na sa kitchen para ayusin ang mga pinamili namin. San punta mo? Linggo ngayon. Wala siyang pasok pero kung magmadali siya, parang may lakad. I have something to do, sabi niya sabay alis. Uuwi ako mamaya. Pwede rin namang di ka pa umuwi. Nagpaalam ka pa. Sino bang may paki... Napapailing ako naglakad papunta sa hagdan. Patungo sa kwarto ko para magbihis. Ang baho ko na rin dahil nga sa palengke kami namili. Matapos kong naligo, pumunta agad ako sa iba pang kitchen at tinuruan ko ang mga katulong kung paano magluto ng adobong sinigang at iba pang niluluto ko na sa earth pa ako. Sobrang saya naman nila dahil natuto sila ng panibagong pagkain kaya ngayon nasa dining room kami pati bodyguard. Pinakain ko. Una pa hindi sila pumayag dahil nakakahiya pero buti na lang napilit ko sila. Parang fiestang meron dito ngayon sa bahay dahil ang daming kumakain sa dining room. Natutuwa din ako na makita ang saya nila habang kumakain. What's happening here? Napabaling kaming lahat sa nagsalita. Si Logan. Oh, nandyan ka pala. Halika dito, mag-join ka sa amin. Nagluto ulit ako. Siyempre dahil pabulit yung mga dobo, tinirahan kita. Sabi ko, sabay lapit sa kanya at tinila siya. Tumigil lang ako na makita mga katulong at bodyguard na nakayo kulang. Huwag niyo siyang pansinin, kumain na kayo. Utos ko sa kanya. Tinignan ko ng masama si Logan para sumang-ayon sa akin. Yeah, eat. Utos niya rin kaya nagsikain ng lahat. Ayan, para close ko na silang lahat. Third person's point of view. Find her. Matigas na utos ang lalaki na kamaskara sa mga tauhan nito. Boss, sa ngayon may location na kami kung nasan sila. Mukha may dadalan silang celebration na doon sila pupunta. Usal ng isa. Go! Guluhin niya ang party ngayon at kunin ang asawa ni Rest Dragon. Sabi nito sabay alis. Nagkatingan muna ang mga tauhan at mabilis na umalis. Madeline Isabel's POV. Sa sobrang kaartehan ng babaeng nasa harap ko, pinagkukumpara niya yung dress niya sa damit ko. Mukhang naligaw ka ata. Pangaasar niya sa akin. Inirapan ko lamang siya at tumingin sa kawalan. Nasa nabantok mo na yon? Iniwan ako dito bigla at kaharapan ang babaeng to. Nandito nga pala kami ngayon sa isang hotel. Ang sabi ni Logan, birthday daw ng kabeses partner niya. Kung beses ang pag-uusapan, sigurado, nandito rin ang ama ni Isabel. Naglakad ako palayo sa babaeng kanina pang masama ang tingin sa akin. Masama ang tingin dahil kasama ko si Logan kanina. Pumunta ako sa sulok kung saan may mga pagkain. Kumuha ako ng isang cupcake at kinain ito. Kumuha na rin ako ng wine at agad na tumingin sa mga tao nagtatawanan na tagkukintuhan kasama ng mga kabusiness nila. Napataas ang kilay ko na may makitang isang pamilya na lalaking may kasama ding isang lalaki habang papalapit sa gawi ko. Nang magtama ang tingin naming dalawa, ngumiti siya. Hindi niya yata ako nakikilala. Siguro nga hindi niya ako matandaan dahil nakatakip ang mukha ko ng araw na yon. Isabel, mabuti nakapunta ka dito. Masigla niyang sabi sa akin. Kilala niya ako? Do I know you? Taka kong sabi. Tumawa sila ng lalaking kasama niya. Isabel, nabagok ka ba? Hindi mo na kami kinala? Well, makakalimutan mo nga naman kami dahil gumagwapo na kami ni Liam. Sabi ng isang lalaki. Taka akong lumingon sa isa para sana makakuha ng madaling sagot. Liam Lazatin, pakilala niya. And this is Kevin Lazaro. Sabay naman kumaway sa akin at kumiti si Kevin. Ang dalawang ito kaibigan ni Logan. Mabilis ang nakwena ko ni Kevin. Pinipilit pa nito ang braso sa leeg ko. Ano ba? Inis kong tinampal ang braso niya kaya nagulat itong napalingon sa akin. Aba, nananakit ka na ah. Inirapan ko lamang siya. Kung wala kayong magawa, napatigil ako sa pagsasalita na magsalita si Liam. Your voice sounds familiar. San ko nga narinig? Sabi niya habang nag-iisip. Ano ka ba? Siyempre lagi mong kausap si Isabel nung nandito ka pa kaya pamilyar sa'yo. Ano ba, tol? May amnesia ka ba? Asar na sabi ni Kevin. Napapatango na lang si Liam. Mas mabuti yan. What happened here? Napalingon ako sa likuran. Hey bro, itong asawa mo kasi inaaway ako eh. Nakangising sabi ni Kevin. Sa pagkakabasa ko sa libro, pag nakakaawin Isabel na isa sa mga kaibigan ni Logan, magagalit ito kay Isabel at bubugbugin. Sige, subukan mo. Napatingin ako kay Logan. Kumurot ang noon niya habang nakatingin kay Kevin. What?
Ulit pa ni Logan. Inaaway ako ng asawa mo, pagalita. Why would I do that? Takang sabi ni Logan sa kaibigan niya. Nagkibit-balikat ang kaibigan. Tumingin sa akin. Binigyan ako nito na nakakaasal ng ngiti. Because I said, sabi niya. Psh! Usal ni Logan sabay-akbay sa akin. Ouch! Mabilis niyang naangat ang kamay niya na bigla ko itong tapikin. Napabaling ako sa mga kaibigan niya nakahanga dahil siguro sa nakita nilang pagtapik ko sa kamay ni Logan. Huwag mo kong hahawakan. Inis kong sabi kay Logan. Nakita ko pa ang pagnguso nito. What the... Sabay usal ni Liam at Kevin. Bro, what happened? Ikaw na... Shut up, Kevin. Inis na sabi ni Logan bago hinawakan ang kamay ko. Pilit ko na naman tong tinatanggal pero ayaw talaga ng isang to. Ano nangyayari? Bati na kayo? Sa Liam. Ewan ko rin kung bakit naging mabait ang isang to. Umalis na kami ni Logan sa harap ng kaibigan niya. Pinakilala pa niya ako sa mga kabestas niya. Ako naman to, plastika na kangiti. Dad? Nausal ko na makita kong ama ni Isabel papalapit sa akin. Anak, mabuti na karating kayo. Tapos na ba kayong kumain? Sabi pa nito. Yes, Dad. Actually, pauwi na nga kami. Sabi ko't napatango naman ng ama ni Isabel at bumaling kay Logan. Nag-excuse muna sila sa akin dahil may pinag-uusapan sila tungkol sa negosyo. Ako naman ay nag-excuse na rin para pumunta ng banyo. Inayos ko muna ang dress ko at naglakad papalayo sa venue. Pumasok ako sa bathroom at tumingin sa salamin. Tinignan ko muna ang kabuuan ko. Sobrang ganda ko ngayon. Kumuha muna ako ng tissue at pinahid sa basakong kamay. Itinapon ko ito sa basurahan at lumabas. Naglakad ako papunta sa labas ng venue para doon lang hintayin si Logan. Pero nang makalabas ako ay nagulat na lang ako nang biglang may humampas sa likuran ng ulo ko kaya't napahiga ako. Nalalabo ang paningin ko habang nakatingin sa entrance ng hotel. Wala ni isang bantay hanggang sa tinakpan ng kung ano ang mukha ko at nalabo na nga ang lahat. Third person's POV. Gisingin niyo yan! Sigaw na nakamaskara sa mga tauhan nito kaya agad nilang kinuha ang isang timbanan tubig at ipinaligo ito sa tulog na tulog na babaeng si Isabel na nasa sahig. Bruce! Napasigaw ang babaeng si Isabel at napabango na lamang itong bigla pero natumba rin dahil sa sakit ng paa nitong kanina pa nakabali. Sino kayo? Usal ni Isabel na makita ang kalalakihan sa harapan niya. May napansin siyang isa na nakamaskara habang nakatingin sa kanya. Hindi ko akalaing napakaganda pala ng female lead. Usal nito na ipinagtaka ni Isabel. Ano bang kailangan niyo sa akin? Inis niyang sabi at matapang pa. Sabi ni nakamaskara habang tumatawa na parang demonyo. Nandito lang kami para turuan leksyon ng asawa mo. Napakahaba ng buhay ng gagong yon. Pinatay ko na at ngayon buhay pa rin. Sabi niya habang napapailing. Pwede niyo siyang patayin na hindi ako damay. Sigaw ni Isabel sa lalaking nakamaskara. Oh, may galit ka pa rin ba sa asawa mo? Madeline? Nakangiting sabi nito kahit hindi kita ang mukha niya sa pagngiti. Bakas pa rin sa tono nito. Ano ba? Pakawalan niyo ako. Sigaw ni Isabel habang pilit na tinatanggal ang tali ng kamay nito sa likuran niya. Huwag ka lang magbalak dahil hindi mo yan matatanggal. Pero matatanggal yan kung susunod ka sa ipag-uutos namin sa'yo. Ano? Patayin mo ang asawa mo. Malamig nitong sabi. Sabay halakhak na parang baliw. Patayin mo si Logan, ang asawa mo. Di ba may galit ka sa isang yon? Isipin mo ang pinagagawa niya sa'yo. Binugbog ka niya, sinasaktan ka niya. Paano niya nalaman? Sa isip ni Isabel. Paano mo alam na sinasaktan niya ako? Kumalakhak na naman ang baliw na nakamaskara. Simple lang. Lumapit to kay Isabel at bumulong. Dahil alam ko. Alam na alam ko. Sabi niya sabay tingin dito. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa utos kung hindi mamamatay ang isang yon. Napalingon si Isabel sa tinuro na nakamaskara. Kilala mo ba yan? Napakunot ang noon ni Isabel na makitang bugbog na mukha ng lalaki habang nakatali ang kamay nito. Yan ang kapatid mo. Mahirap hanapin ang kapatid mo dahil nasa ibang lugar ito at nag-aaral. Pero ito siya ngayon. Pakawalan mo siya. Malamig at baka sa tono ni Isabel ang pagkapikon. Pakakawalan ko siya kapag sinunod mong utos ko. Sabi ng lalaki. Sige, susundin kong utos mo basta pakawalan mo siya.
Sabi ni Isabel. Yes, of course. Pakakawalan ko siya kapag namatay ng asawa mo. Anong gusto mong gawin ko? Simple lang. Painumin mo siya ng lason. Na ikakatigil sa pagdibok ng puso niya. Nakangiti nitong sabi sabay abot ng isang maliit na buti. Wala nagawa si Isabel kundi ang sundin ng utos sa lalaking nasa harap niya para sa gipin ng kapatid niya sa peligro. Nadamay pang isa sa pamilya niya dahil kay Logan. Ano ba ang kasalanan ni Logan sa lalaking nasa harap niya at atat na atat itong mapatay ang asawa niya? Pakawalan niyo ang babae at ihatid sa bahay nila. Sabi na nakamaskara bago lumabas sa pintuan. Agad pinakawalan nila si Isabel at inihatid ito sa bahay nila ni Logan. Nang maihatid siya ng mga lalaki, agad nang pumasok si Isabel sa kabahayang nakita niya si Logan na nakatayo sa harap ng pintuan. Habang walang emosyon ang mga tingin nito sa kanya. Lalagpasan na sana niya ang lalaki nang hilahin siya nito. Sino mga yon? Bakas ang galit sa tono nito. Anong pakialam mo? Sabi naman ni Isabel, ibinaksi ang kamay ng asawa at nagtuloy sa pagpasok. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Inis na sigaw ni Isabel nang hilain na naman siya ng asawa. Ang landi mo talaga. Hindi ka na makontento. Pak! Malakas sa sampal ni Isabel si Logan para matigil na ito sa pagsasalita. Huwag na huwag mo akong pagsasabihan ng ganyan. Sigaw niya sa mukha ng asawa at mabilis umalis sa harapan nito. Kahit masakit, hindi ko pa rin magagawang lasunin siya dahil napamahal na ako sa kanya. Tanging nasa isip ni Isabel habang naglalakad papunta sa kwarto niya. Bakas ang kalungkutan na nasa mukha niya, pero dapat niyang mailigtas ang kapatid ni Isabel. Magagawa ba ang lasunin ni Isabel si Logan para mailigtas ang kanyang kapatid? Nakatanaw lang ako sa malayo habang naisip ko ang dapat kong gawin at kung anong gagawin para mailigtas ang kapatid ko. Yeah, dalawang araw na rin simula nang makidnap ako at napatunayan kong gamit ko ngayon, ang katawan ni Isabel ay parang narinig kong kapatid ko, ang kapatid niya. Nakontak ko pa rin ngayon yung lalaki na kamaskara. Lagi niyang pinapakita sa akin ang katawan ng kapatid ni Isabel. Pinapahirapan nila ito kaya naaawa na ako. Pag hindi ko sila sinunod ang utos ay hindi sila magkakamaling patay ng lalaki. Hindi pa ako nakakaramdaman takot ni minsan bilang isang assassin. Wala naman kasi akong kapatid na siyang kahinaan ko. Ni wala akong problema sa buhay. Wala akong pake kung may mamatay sa harapan ko bilang assassin. Dapat malakas ako at walang kahinaan. Pero eto ko ngayon, problemado dahil sa kapatid ni Isabel. Sigurado ka na ba sa plano mo mamaya? Napalingon ako sa likuran. She is Catherine at nandito ako ngayon sa sarili niyang kondo. Nabasa ko rin siya sa libro. Isa siya sa kaibigan Isabel, malapit na kaibigan. Na-meet ko kahapon si Caton, tawagan niya ako na cellphone, ang cellphone Isabel. Kakabalik naman ito sa bansa dahil sa ibang bansa ito nag-aral. Sinabi ko rin sa kanyang problema at talagang na-shock siya nung malamang kinidnap ang kapatid ni Isabel. Hindi pa alam nila mom at dad ang tungkol dito dahil ang pinalabas pumunta sa Edward na kapatid ni Isabel sa ibang bansa para sumama sa mga kaibigan. Sa yaman nila, hindi alam ng ama niya ang nangyayari sa bunsong kapatid niya. Yeah, ito lang ang paraan ko para masagip ko siya, pagsabi ko. Paano ko magalit si Logan sa iyo? Hindi na siya magagalit dahil patay na siya, sabi ko at narinig kong pagbuntong hininga niya bago lumapit sa akin. Kinakabahan ako sa gagawin mo eh. Talagang lalasunin mo siya? Iasawa mo yun. I don't care. Yun din naman ang plano ko simula pa lang. Ang patayin siya. Marami na siyang ginawang masama sa akin. Marami siyang ginawang mali at pagtangkaan akong patayin. Walang kabuhay-buhay na sambit ko. This is not you, Isabel. Mahina niyang sabi. Hindi ka o Isabel na kakilala ko noon. Isang Isabel na walang inatupag kahit masaktan man siya ng asawa niya. Mahal niya pa rin. Tanggap niya. Patay na ang Isabel at tinutukoy mo. Pagsabi ko na ikinailing niya. I told you, hindi ako si Isabel. Isa lang akong hamak na kaluluwang makapasok. Oh, shut up, Isabel. Palusot ka pa eh. Sabi niya at di matanggap na nagsasabi ako ng totoo. Ikaw ang bahala kung ayaw mong maniwala, pero sinasabi ko sa'yo, kayo. Kayo nga mga taong nandito, isa lang kayong hamak na imahinasyon, sinulat sa libro para paglaroan ng isang manunulat. Pagsabi ko na kinatigan na naman niya at bahagyang natawa ulit. You crazy. Naiusal ko na lamang at siya na may umupo sa sofa at inihiga ang ulo. May galit din naman ako sa asawa mo dahil nga sa mga pinagagawa niya sa iyo noon. Alam kong natauhan ka na sa mga kabaliwan mo. Sinabihan na kita noon na huwag kang papayag na apihin ka lang ng asawa mo. Nabasa ko rin ang mga salitang iyon sa libro.
Sobrang galit noon ni Kat dahil kay Logan sa pinaggagawa nito kay Isabel. Napatingin lang ako sa kawalan at di na iniisip ang sinabi niya. Catherine's POV. Hi, I'm Catherine, 25 years old, isang businesswoman. Galing ako sa ibang bansa para doon tapusin ang pag-aaral. Hanggang makatapos ako at naging successful ang lahat. Mayaman na ako at may sariling negosyo. Mag-isa lang ako sa buhay. Tayong isang kaibigan lang ang meron ako. At si Madeline Isabel Junicio, Red Dragon yun. Malapit siya sa akin simula pa nung mamatay ang pamilya ko dahil sa pagsabog ng barkong sinasakay nila. Pauwi na sana sila dito pero dahil sa kaguluhan na nangyari sa barko na damay ang pamilya ko. Ngayon nandito ako sa kondo, kasama si Isabel. Hindi ako payag sa plano niyang patayin ang asawa niya. Pero hindi ko rin siya po pwedeng diktahan kung anong gusto niya. May galit ako sa asawa niyang si Logan Cordero, Red Dragon, isang mafia boss at sikat sa bansang ito. Napaka-obsessed niya at hindi ko gusto yon. Dahil ang kaibigan kong Isabel ang naghihirap. Ngayon, para ni Isabel na sunin ang asawa niya bilang pagsagip sa kapatid niyang nasa kapahamakan. Pupwede naman kasi naming pumunta ang mga masasamang tao at magpadala ng polis para madakip, pero ayaw niya talaga. May napapansin din akong pagbabago kay Isabel. Matagal na ako hindi nakaka-uwi pero hindi ko alam kung bakit ang laki na yung pinagbago niya. Malamig ang tono ng pananalita niya at masama ang tingin niya habang nakikipag-usap ako. Salubong na salubong ang kilay at may nararamdaman akong kakaibang aura niya. Sobrang lakas. Hindi ko maipaliwanag. May kapangyarihan ba ako? Napapainig akong tumingin sa kanya. Nakatalikod pa rin siya sa akin habang nakatingin sa kawalan. Malapit nang gumabi. Kailangan ko nang umuwi. Napalingon ako sa mga mata niya. Kalmado lang to na parang walang iniisip na masama. Mamaya. Gusto mo bang samahan kita? Tanong ko ulit dito pero umiling siya. Ayoko madamay ka. Gusto kong ako ang tatapos sa gulong to. Sabi niya at kinuha ang bag niya. Sige, mag-iingat ka. Tawagan mo ako pag kailangan ng tauhan. Marami akong tauhang makakatulong sa'yo. Sabi ko sa kanya at tumango naman siya. Sige. Tumalikod na rin siya sa akin. Napasunod na lang ako ng tingin sa kanya. Ang laki ng pinagbago niya. Di ba nga sabi niya hindi nga siya sa Isabel dahil dito nakapasok siya sa katawan ni Isabel. Ha? Kalokohan. Pinagsasabi ng babaeng to. Napapailing na lamang ako dahil sa naisip. Isabel's POV. Pumasok agad ako sa kwarto na makauwi ako sa bahay. Nakita ko kanina si Logan nagbabasa ng jar sa may sala. Pumasok ako ng kwarto. Nagbihis na matapos kong maligo. Kinuhang isang maliit na butin na binigay sa akin na matanda na nakamaskara. Kinuha ka rin isang boteng daladala kanina na nasa bag ko. Kinuha ko ang maliit na bote at binigay sa akin na nakamaskara. Agad kong tinapon sa lababo ng banyo ko ang laman. Hinugasan at kinuha isang maliit na bote. Pinagpalit ko ang laman nito. Nakuha ko sa isang doktor ang poison na ito. Kakaibang poison. Kapag uminom ka raw, automatic, mawawalan ka na talaga ng buhay. Pero bilang lang yon dahil nawawalan ka ng buhay sa loob ng paglampas, babalik sa normal ang paghinga mo. Kaya 5 hours lamang ang bigay sa pagtigil ng paghinga mo pag nainom mo ito. Siyempre, gusto ko pang mabuhay si Logan, no? Kahit gusto ko siyang patayin. Nakikita ko na sa kanya na nagbabago siya. Nagbago ba talaga siya? Napabuntong hininga na lang ako ng malakas at agad na lumabas. Ipinasa kong maliit na bote sa aking dibdib na makalabas sa pintuan ng kwarto ko. Agad ako nagpunta sa dining room. Tinulungan ko ang mga katulong para sa hapunan. Nakita kong hindi pa natapos si Logan sa pagbabasa. Ako narito, umalis na kayo. Pagsabi ko, sanay na silang akong gumagawa nito kapag hapunan na. Kaya na mawala ang mga katulong sa dining room, agad kong kinuha ang poison. Tumingin sa paligid at nakita ko isang pulang kumukurap-kurap sa bandang bintana ng dining room. Alam kong plano ito na nakamaskara para makita nila eksena sa pagpatay o paglasan ko kay Logan. Nang mailagay ko na ang poison sa adobo na nakahain sa harap ng plato ni Logan, mabilis akong umalis. Nakangiti ako nagtungo ng sala. Kakain na! Nakangiting yaya ko kay Logan. Awkward lang dahil ngayon ko lang siya napansin simula nung pinagsabihan niya ako ng malandi. Alika na, baka lumamig. Sabi ko at saka si tumayo na may ngisi sa labi. I'm sorry for what? Hindi ko siya pinagpatuloy sa pagsusorry niya. Stop, okay lang yon. Sige na, kain na tayo, nagugutom na ako. Pagkasabi ko, tumango naman siya kaya na makarating kami sa dining room. Nagsimula na kaming kumain. Nakita ko siyang kinuhang adobo at ibinusto sa plato niya. Napatingin ako sa isang pulang kumukurap sa labas ng bintana. Nakatago ito sa isang bulaklak.
Napalingon ako kay Logan na magsalita ito. Ang sarap! Ikaw ba nagluto nito? Takang tanong niya kaya ngumiti lamang ako. Kumain ka na, sabi ko na lamang. Yeah, namiss ko kasi ang ulam. Napalingon ako sa kanya. Bigla itong namulat parang di makahinga dahil hawak ito ngayon ang leeg niya. What? Napatakip na lang ako sa aking mukha nang matumba siya at mahulog siya sa kanyang kinaupuan. Hawak pa rin niya ang leeg niya hanggang sa unti-unti na siyang nanghihina. Napatulala ako na makita mga maid na nagsipagtakbuhan papalapit kay Logan ang mga tuwa nitong mabilis na inaalalayan siya. He's dead. Nataranta ako kahit alam ko naman na 5 hours lang siyang mamamatay. Pero bakit sobrang kaba ko? Ano ang nangyayari sa akin? Napalunok ako sa cellphone ko. Tumunog to hudyat na may tumatawag. Mabilis ko pang sinagot iyon. Good job! You made me happy! Tumawa pa ito. Ibalik mo na sa akin ang kapatid ko. Sigaw ko sa kanya. Oh, oo nga pala. Come here and take him. Sabi nito at pinatay ang tawag. Ngayon, ako naman ang papatay. Sigaw ko sa isip ko at mabilis na umalis. Mabilis na kinuha kong cellphone. Tinawagan ng isa sa mga bodyguard ni Logan na nagdala sa kanya sa ospital. Kailan hindi nila dapat galawin si Logan. Mabilis kong kinuha ang cellphone at tinawagan ito. Ilang call pa'y walang sumagot kaya inis ako nang tumawag pa ako na isang beses at may sumagot na dito. Yes, ma'am. Hindi ko na siya pinagsalita pa. Agad ako nagsalita. Huwag ninyong gagalawin ng katawan niya. Sigaw ko. Nasaan kayo ngayon? Nasa ospital po. Shit! Umuwi kayo. Huwag ninyong gagalawin si Logan, please. Huwag ninyong gagalawin. Sigaw ko, di ko na siya pinagsalita. Pag hindi kayo uuwi, akong papatay sa inyo. Sigaw ko at mabilis tinapon ang cellphone sa likuran at mabilis sa pinaharurot ang sasakyan ko kung saan ko makikita mga tauhan ng hayop na yon. Nang makarating ako, ay agad akong bumaba ng kotse. Sinilubong ko ang mga tauhan niya. Hindi ko man lang magawang tumingin dahil nagmamadali ako makuha si Edward. Oh, nandito ka na pala. Masaya nitong sabi. Akin na siya. Malamig kong sabi dito. Chill. Ibibigay ko rin siya sa'yo. Sabi nito at sinenya sa mga nasa likuran niyang tauhan. Pumasok ito sa isang pintuan at ilang minuto din lumabas sila habang buhat-buhat ang walang malay na kapatid ni Isabel. Bakit wala siyang malay? Galit kong sigaw dito. Of course, mahina ang katawan na isang to. Hindi ko alam na may sakit pala ito sa puso at taghihingalo kanina. Nandilim ang paningin ko dahil sa sinabi niya, kaya hindi ko na malayang nasipa ko na pala siya. Napakagaling! Ang galing mo! Parang baliw na tumatawa ito habang pirit tumatayo. Nabilis kong nilapitan ang kapatid ko pero inilayo nila ito. Hawakan yung babaeng yan. Sigaw na nakamaskara. May kinuha itong espada na nakasabit sa pader at lumapit sa akin. Bitaw! Sigaw niya sa mga tauhan niya kaya binitawan nila ako. Sa tingin mo ba natatakot ako? Hindi ko naman naiisip na matatakot ka dahil sa espada na ito eh. Nakangiting sabi niya at mabilis inihagis ang espada sa akin kaya nasa loko ito. Gusto kong gamitin mo yan laban sa akin. Alam kong mahina at wala kang alam sa mga bagay-bagay katulad nito dahil alam ko yon. Nakangising sabi niya. Alam na alam ko yon. Nagtataka ako dahil sa mga pinagsasabi niya. Sumugod ka sa akin. Patayin mo ako kung kaya mo. Humalakhak na naman ito kaya wala akong choice kundi ang sigurin siya pero nagulat siya sa mismong paghagis ko sa espada. At tumama ito sa pader at nakita ko, dumugo ang kanyang braso dahil sa nadaplasan ito. Sa tingin mo ba hindi ako marunong gumamit ng espada? Asar kong sabi. Mabilis na parang hangin akong lumapit sa harap niya. Kitang-kita kong paglaki ng mata niya. Ngumiti ako at mabilis na sinipa siya sa tagiliran. Shit! Sigaw niya na makabawi siya. Mabilis niyang sirenya sa isang tauhan at nakita ko may inabot itong isang espada. Siguro nga magaling ka, pero kaya kitang patayin. Sabi niya habang nakangiti sa akin. Ngumiti na rin ako at mabilis kinuha ang espadang nakatarak sa pader kanina dahil sa paghagis ko. Mabilis siyang sumugod sa akin at tag-espedahan kami. Tanging tunog ng espada ang narinig namin sa loob ng abandonadong building. Napa-atras siya na masipa ko na naman siya. Imposible. Hindi kita ginawa para maging malakas. Sigaw niya na ipinagtaka ko. Ano raw? Ginawa. Naguguluhan pa ako sa sinabi niya. Kaya mong sumugod siya, isumugod din ako. Ilang minuto kami nag-espedahan hanggang sa tumigil din kami. May tama ako sa pisngi habang siya ay maraming tama sa braso at yan niya.
Mabilis kong naipwesto ang kamay kong may hawak ng espada at sinugod siya. Pero hindi pa ako nakakalapit sa kanya na may biglang magsalita. Ate? Napalingon ako sa likuran at nakita ko si Edward. Nakahiga na ito sa sahig habang hawak ito ang dibdib. Ang puso ko, utal niyang sabi. Pero nang akma ko na siyang lalapitan, ay mabilis na kumirot ang tagilidan ko. Napakatanga mo, sabi nito. Nahugutin itong espada, mabilis niya akong sinipa sa mukha, kaya't napahiga ako sa sahig. Tara, umalis na tayo dito. Ilang minuto na rin makakabalik na rin ako sa totoong mundo. Sigaw niya at mabilis na umalis. Totoong mundo. Baliw ba ang isang yon? Pinilit kong tumayo kahit masakit ang mukha ko at tagilidan ko. Mabilis kong tinakpan ang tagilidan ko na umaagos ang dugo rito. Nilapitan ko si Edward. Inalalain tong tumayo pero natumba rin kaming pareho. Shit, ang sakit! Napahawak ako sa gilid ng tiyan ko nang bigla itong kumirot ng matindi. Nakatingin ako kay Edward na nakapikit ang mga mata pero alam kong buhay pa siya dahil humihinga pa ito. Edward, pilitin mong sarili mong tumayo, please! Hirap kong sabi habang nilapitan siya at inaalalayan. Nakita ko pa ang bahagyang pagmulat niya at nagpagaan para maitayo ko siya. Mabilis kong kinuha ang kamay niya at ipinatong ang braso niya sa balikat ko. Matangkad si Edward at sobrang bigat niya pero pilit niyang pinapagaan ang katawan niya para maalalayan ko siya. Edward, kaya mo pa bang maglakad? Pinilit kong iklaro ang boses para marinig niya nang mabuti. Mahina siyang tumango kaya naglakad na kami papalabas. Hanggang nakita kong sasakyan ko, malayo-layo pa ito sa gawin namin, kaya mabilis kong pinaupo si Edward sa sahig. Dito ko lang kukunin ko yung kotse. Sabi ko't mahina na naman itong tumango habang hawak ang dibdib nito. Gusto ko nang maiyak sa sitwasyon niya. Tumakbo ako papunta sa kotse kahit masakit ang tagilidan ko. Nang makarating ako ay agad ako nagtungo sa driver's seat at mabilis kong pinaandar ang kotse papunta sa gawin ni Edward. Na makarating, bumaba na naman ako para alalayan siya at makapasok sa backseat. Matapos nun, mabilis kong pinaharurot ang sasakyan papunta sa ospital. Nanlalabo na rin ang mga mata ko dahil sa antok at baka dahil sa naubusan ako ng dugo. Napalingon ako sa salamin. Sobrang putla ko na pero kaya naman. Sanay ako sa bagay na ito. Nang makarating sa entrance ng ospital, agad akong bumaba at umikot agad ako tinawag ang doktor at nurse para makalapit sa amin. Lumapit naman sila at nalapitan ako pero hindi sila pinalapit sa akin dahil sa backseat ko tinuro ko sa nandoon si Edward. Unahin niyo ang kapatid ko, sigaw ko. Ma'am, kailangan ko na... Huwag mo akong hahawakan. Ayos lang ako yung kapatid kong unahin ninyo. Pag may nangyaring masama sa kanya, hindi ako magkakamaling pasabugi ng ospital na to. Sabi ko at tatigilan sila at mabilis pinahiga si Edward. Tumakbo na sila sa loob ng ospital kaya ako'y sumunod na rin. Ipinasok nila sa ICU si Edward. Ilang minuto ako naghintay, hindi pa rin nakakalabas ang doktor. Mama, kailangan na po kita. Lumayo ka sa akin, kaya ko ng sarili ko. Sigaw ko sa nurse. Kanina pa siya pilit na gamutin ang sugat ko pero wala akong ginawa, kundi sigawan din siya at palayasin sa harapan ko. Ilang oras na nakalipas, lumabas din ang doktor. He is stable now. Pahinga lang siya ng marami. Nanangihin ang katawan niya dahil di pa siya nakakain at di nakakatulog. Ililipat namin siya sa private room. Wait. Are you okay, miss? Tumingin siya sa akin na putlang-putla na. Yes, I'm okay. So, ilipat yun ang kapatid ko kung hindi papasabugin kong ospital na to. Sigaw ko at napatango na lang ang doktor at tinawag ang ilang nurse para ilipat ang kapatid ko sa private. Tawagan mong parents ko. Here's the number. Ikaw na magpaliwanag sa kanya at kailan ko nang umalis. Sabi ko sa doktor at binigay ang number ng magulang na Isabel at Edward. Pero paano ka? You're bleeding. Don't mind it. Okay lang. Mabilis kong talilikuran ang doktor at umalis na sa ospital. Kailangan kong makita si Logan. Cordero. Nagtanong ako sa nurse kanina kung may pasyente ba silang Logan Cordero, Red Dragon. Pero ang sabi ay inuwi daw itong bigla. Salamat na lamang at nakinig sila sa akin. Na makarating ako sa harap ng mansyon ng bahay ni Logan, mabilis ako nagtungo sa gate. Ma'am Isabel? Gulat na gulat ang mga tuhan niya na makita ang itsura ko. Ayos ka lang, ma. Nasaan ang boss ninyo? Agad kong tanong. Nasa kwarto po siya. Doon na po siya namin iyahatid, ma'am. Wala na po kaming maramdaman. Kahit na pulso ni boss, wala. Babalik din siya. Anong oras na? Pagsabi ko dito. 10:05 PM, ma'am. Napatango ako. Ilang minuto na lamang, magigising na nga rin siya.
Mas mabuti na yun kaysa mamatay siya. Napabuntong hininga muna ako bago nagtungo sa kwarto. Nakasunod pa rin sa akin ang mga tauhan ni Logan. Ma'am, ayos ka lang? May sugat ka po? Tapos namumutla ka pa, sabi ng maid. Hindi ko siya pinansin sa halip, pinaalis ko sila sa kwarto ni Logan. Umalis naman sila kaagad at sinara ang pinto. Gumising ka na, sigaw ko sa isip ko. Pirit kong ay dininit ang mata ko dahil nanghihina na talaga ang katawan ko. Ilang minuto ko nakatingin sa kanya, parang baliw na tinitingnan ng maamo niyang mukha. Napakaamo ng mukha mo pero demonyo ka. Ang balas ng mukha. Napapailing ako dahil sa sinabi ng isip ko. Napalingon ako kay Logan na marinig kong mahina nitong pag-ungol. Nakabalik na siya. Nakabalik na. Thank God you're awake. Mahina ko sabi. Nakita ko ang pagbukas ng mata niya kaya nakampante rin ako. Buhay nga ang gago. Hanggang sa nilalaman na ng dilim ang lahat. Third person's point of view. Inis na inagis na nakamasker ng lalaki ang kanyang mga gamit sa loob ng kwarto niya dahil sa inis nito. Mga shit sila. Naisa na naman nila ako. Kanina pa ako naghihintay dito ni wala akong maramdamang kakaiba para makabalik sa mundo. Sigaw niya at mabilis itinapon ang maskarang nakatakip sa mukha niya. Papatayin kitang babae ka. Usal niya bago pinatay ang ilaw ng kwarto. Mabilis na tumayo si Logan dahil sa biglang pagbagsak ni Isabel sa sahig. Gulat na gulat siyang napatingin sa kanyang kamay at sarili nang makitang buhay pa siya. Akala niya talaga mamamatay siya kanina dahil di siya makahinga at parang tumitigil ang pagpintig ng puso niya. Ha? Napalingon siya kay Isabel na nasa sahig. Isabel! Usal niya. Mabilis niyang nilapitan ang dalaga pero nagulat siya na may makitang sugat sa mukha nito at braso. Pero nanlabig ang buo niyang katawan na makitang sugat ito sa tagiliran. Shit! What happened to you? Usal niya. Mabilis binuhat si Isabel at tumakbo sa pintuan. Boss! Bakas ang gulat ng mga tauhan niya na makita siyang buhat-buhat si Isabel. Sino bang magugulat kung kanina lang wala na itong buhay? Tapos ngayon makikita nilang buhay na buhay at tumatakbo? Shit! Sigaw ni Logan. Mabilis namabas ng pintuan ng bahay. Open the door! Sigaw niya habang nakatingin sa van na nasa harapan nila. Agad naman na sumunod ang mga tauhan at pinagbuksan. Go to the hospital! Now! Sigaw niya at mabilis naman sinunod ng mga tauhan. Ilang minuto din ang biyahe na makarating sila sa ospital. Oh my God, my baby! Napatingin si Logan sa isang babaeng lumapit ng ina ni Isabel. Umiyak ito at nagtaka siya kung bakit andito mga magulang ni Isabel. Mom? Usal ni Logan at mabilis pinahiga si Isabel sa hospital bed. Agad inasikaso ang katawan ni Isabel ng mga doktor habang si Logan napatingin sa ina nitong umiiyak sa balikat niya. Mom! Usal ulit niya sa pagtawag sa ginang. Ano bang nangyayari? Bakit dalawa ko pang anak? Ano ba ang kasalanan ko? Pinapahirapan ako ng ganito. Nagtataka si Logan sa sinabi ng ginang. What happened? Napalingon siya sa lalaki, ang ama ni Isabel. Ano ang nangyari kay Isabel? Bakit may sugat siya? I don't know. Namagising ako, nasa harap ko na siya pero nahimatay rin. Mahinang sabi ni Logan. Ano bang... Hindi natapos ng ama ni Isabel ang pagsasalita na magsalita ang bagong dating. Where's Isabel? Okay lamang ba siya? Isang magandang babae ang nagsalita. Inayos agad nito ang buhok at tumarap sa ama ni Isabel. Nasaan si Isabel, tito? Kat. Mahinang usal ng ama ni Isabel. Sa kaharap, kaibigan Isabel. Pero hindi siya pinansin ng babae at lumingon ito kay Logan. Tignan mo, sa dami mong kaaway pati si Isabel na damay. Si Edward, okay na ba siya? Babaling naman ito sa ina ni Isabel. Yes, he is okay now. Ang sabi ng doktor magpapahina lang siya but Isabel, bakit siya? Nagkaganoon. Umiiyak na namang usal ng ginang. I'm sorry but Isabel did her job. Naprotektahan niya ang kapatid niya. What do you mean, iha? Napabuntong huninga si Kath at nagsimula magkwento. Nung dumating ako dito, agad kong pinuntan si Isabel. Yayaan ko sana siya mag-shopping pero hindi siya pumayag. Ang sabi niya, wala siyang time para mag-shopping dahil nanganganib daw ang buhay ng kapatid niya. Nagsabi rin siya na may gustong pumatay kay Logan pero nung nasa party sila nakidnap si Isabel. Nakita niya ang kapatid niya at pinagbandaan siya ng mga kidnappers na kung hindi niya papatayin si Logan gamit ang poison na binigay sa kanya, mamamatay ang kapatid niya. Tinapad ni Isabel ang hiling ng mga kidnappers para maprotekta ng kapatid niya. Pero hindi ko alam kung bakit. Tumingin si Isabel kay Logan. Buhay pa siya. Nagtataka ako. Kung buhay pa si Logan, mamamatay si Edward.
pero dahil matigas ang ulo ni Isabel, pumunta siyang mag-isa sa mga kalaban at iligtas ang kapatid niya. Kaya't siguro nagkasugat siya nandito ngayon. Oh my God, Han! Bakit di natin alam to? Takip ang bibig na sabi ng ginang. Di ba sinabi ni Edward sasama siya sa mga kaibigan niya? Yes. Totoong sumama si Edward sa mga kaibigan niya pero nakidnap din siya. Sabi ni Kat at lumingon kay Logan na ayun na kayo kuna lamang. Ikaw? Ang laki ng kasalanan mo sa kaibigan ko. Sabi nito sabay akmang aalis na makitang lumabas ang doktor na umaasikaso kay Isabel. Isabel's POV. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko na makaramdam ako na mahinang paghaplos sa pisgi ko. Napakalamig ng kamay niya. Hi, you're awake. Mahinang sabi ni Logan. Nakita kong bahagyang pangiti nito pero nawala rin kalaunan. Bakit bumait ang isang to? Hi, maina kong usal. Tumayo siya at tinalikuran kaya tumingin din ako doon. Nakita kong ina ni Isabel na kaibigan niya. I called the doctor. Sabi ni Logan. Baby, napalingon ako sa nagsalita. Mom, how are you? Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ngumiti ako at biglang nagsabing, oo, are you hungry? Tumango ako. Okay, I will buy you food. Take care of yourself, baby, please. Pinag-aalala mo pa ako ng gusto. Yes, Mom. Good. Inaplos ito ang mukha ko. At umalis na para bumili ng pagkain. Si Kat naman ang lumapit at biglang kinurot ang paa ko. Ah! Nausal ko. Ikaw babae ka, napakatigas ng ulo mo. Sabing tawagan mo ko para tulungan ka. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Kaya nga. Tingnan mo nga. 4 na araw ka na nandito sa ospital. Hoy! Anong sinasabi mong kaya mo? Aba, nagsusuplada ka na. Pero ang galing mo ah. Paano mo naligtas ang kapatid mo? Mayabang akong tumingin sa kanya. Simple lang, pinatumba ko lahat ng mga kalaban. Sa totoo lang, hindi ko talaga napatumba lahat. Dahil nakatakas pa sila. Talaga? Sama naman na oh, I forget. Hindi ka nga para daw si Isabella, no? Baliw ka talaga. Sabi pa nito sabay batok sa akin. Nakakailan ka na, ha? Sigaw ko rito pero tigil din kami nang pumasok si Logan kasabay ng doktor. Natahimik na lang kami ni Kat at nakinig sa doktor. Ang sabi okay na raw ako eh dahil nagising na kaya okay. Na makalabas ang doktor, lumabas na rin. Si Kat dahil daw may business meeting pa raw ito. Kamusta ang kapatid ko? Pagsabi ko kay Logan. He's okay, na isang araw pa siya gising. Sabi nito na hindi makatingin sa akin. Ah, buti naman. Mahina akong sabi sabay tingin sa kawalan. Bakit ang tahimik? Ginawa mo ba yon? Ha? Ang alin? Ang lasunin ako. Oh, ba't niya alam? Ha? Don't lie. Alam ko na. Gusto mo ako lasunin dahil gusto mong maligtas ang kapatid mo. Sabi niya habang nakatingin diretso sa mga mata ko. Oh, edi alam mo naman pala eh. Pero bakit ako nabuhay? Bakit gusto mo bang mamatay? Gusto mo palang mamatay, edi sana. Hindi ko nalang pinalitan na ibang poison yung binigay sa akin. Natigil ako. Are you okay? Nasaktan ka ba nung time na nakipaglaban ka sa mga kalab? Ano sa tingin mo tong sugat ko? Basta lang sugat at hindi masakit? Nag-iisip ka ba? Ikaw kaya saksakin ko na espada at masabi mo bang hindi masakit? Huwag kang ampiloso pa. Sigaw niya na ikinabigla ko. Sinisigawan mo na ako. Sigaw ko sa kanya dahil sa pagsigaw niya sa akin. Napayo ko ito at nilalaro ang darili niya habang nakatingin sa tagilinan kong may benda. Oo, ginawa ko yun. Pero pinilitan ko na ibang poison. 5 hours ka lang mawawalan ng hininga pero babalik ka rin sa dati. Kaya thankful ako na magising ka. Nagulat ako nang bigla itong lumapit at niyakap niya ako. Hindi mahigpit ang yakap niya. Tamang-tama lang. Pero nakakatawa dahil umiiyak siya. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Taka kong sabi. Akma ko na sanang aalisin ang kamay niyang nakayakap pero hinigpitan niya palalo. Please, just stay still. Mahina niyang sabi at isinubsob ang mukha sa leg ko. E di stay still? What the are you doing? Napataas ang kilay ko na marinig na naman ang sigaw ni Logan sa itaas. Nasasala ako ngayon at nage-exercise. Wala lang, trip ko lang. Wala kasi ako magawa. Tapos kakalabas ko lang ng ospital. Ano ba? Ang ingay mo. Bulyaw ko dito. Narinig kong pagtakbo niya dahil sa tulog ng sapatos niyang suot. Nakakainis. Kanina pa niya ako pinagbabawalan gumalaw. Ano ako, lumpo? Shit! Paano kung bumukas yung sugat mo?
Galit niyang sabit, mabilis akong hinilapatayo dahil sa pag-push up ko. Aray! Ha? Ano ba? Sigaw ko sa kanya. Natigilan naman siya at tumingin sa akin na nagmamakaawa ang mukha nito. Please stop doing that, wife. Baka kasi ma... Umalis ka nga dyan? Nakakita mo ba nag-exercise ako? Sinamaan ko siya ng tingin. Umupo siya sa sofa at tinignan ako. Titig na titig lang siya sa akin habang hindi nagsasalita. Umalis ka nga sa harapan ko? Di ba dapat nasa trabaho ka na? Bakit ka nandito? Inis kong sabi. Because, take care of you. Mahina niyang sabi. Malakas ako kaya kaya ko na sarili ko, Logan. Honey, napatas ang kilay ko. Yan ang itawag mo sa akin. Ha? Ano bang, nabagok bang ulo ng isang to? Hoy! Honey, wife. Honey. Malamig niyang sabi, sabay tingin sa akin na masama. Inirapan ko lang siya at tinalikuran. Umalis ka na. Pinapaalis mo ako sa sarili kong bahay? Hindi makapaniwalang sabi niya. Humarap ako sa kanya, tinaasan na naman ang kilay. Sa itsura ko, napakamaldita ko na. At ano naman ngayon? Buhay ko na rin to, kaya pwede ba? Pwede kitang palayasin. Kahit kailan ko gusto, kaya dumayas ka dito o ako ang lalayas dito. Mabilis siyang tumayo at padabog na umalis sa harapan ko. Nagtungo siya sa pintuan palabas at pabagsak itong isinara, kaya napasigaw na lang ako sa gulat. Langiya? Siya pa talaga may gana magalit, no? Napapailing akong pumunta sa kwarto ko at pumasok sa banyo para maligo. Kinuha ko muna ang cellphone ko para makinig ng music habang naliligo ako. Buti nilang may magagandang music din dito. Ginger Me Slowly by Sammy. Inubad ko ang damit ko at nagtungo na sa bathtub. Ginger Me with Pillow Talk and Pretty Things. O Ginger Me by Candlelight and Long Walks by the Lagoon. Ginger Me with Intellect and Wine. Ginger Me Boy with Kindness and Cool. Inayos kong pagkakahiga, pinikit ang mga mata habang nakikinig sa musika. Yes, oh Ginger Me Slowly. Yes, oh Ginger Me Slowly. Ginger Me with Poetry and Roses in the Afternoon. Ginger Me with Trips to Monaco and to the Nile. Ginger Me with Power and Humility. Oh Ginger Me Boy, Ginger Me with Your Love. Napapailing na lang ako habang nakatingala at nakapikit ang mata ko. Hindi ko akalain na may ganitong kagandang kanta at napakaganda pa. Yes, oh Ginger Me Slowly. Yes, oh Ginger Me Slowly. Take your time, hold me closer. Show me your heart and I'll show you mine. Slow it down, hold me longer. I'll be your girl if you do it slowly. Natatawa akong sinabayan ang kanta habang hinampas ang kamay sa tubig. Ginger Me with Unexpected Kisses and a Dance. Ginger Me with Breakfast in Bed for Just Us Two. Ginger Me with Dreams of Love and Faithfulness. Ginger Me Boy with Your Heart. Tok tok tok! Napadilat ang mata ko na makarinig ng mahinang katok. Slow down, Ginger Ginger. Slow down, slow down. Tok tok! Tuloy pa rin ang kanta habang kasabay ng may kumakatok. May kumakatok talaga eh. Slow down, slow down, slow... Mabilis kong tinapon ng cellphone sa pintuan dahil sa inis. Shit! Sigaw ko. Umalis, wife? Nag-init ang ulo ko dahil sa narinig na boses. Shit na Logan? Ano bang kailangan mo? Naliligo ako eh. Sigaw ko. I heard a song. What's that so... Shit! Nakikulo ka para lang itanong yan? Sigaw ko rito at tinapon na nahawakan kong sabon sa pintuan. Oh, sorry wife. By the way, what's the title? Umalis ka na. Okay. Ramdam ko ang mabilis ang pagtakbo kaya nakahinga ako. Nang inang yan, napapailing akong inayos ang aking pagkakasandal sa bata at napatay na rin ako sa cellphone na wasak na wakasak. Shit! Someone's point of view. This is it. Ang tagal ko rin hindi nakabalik sa lugar na ito. Napangiti ako naglalakad palabas ng airport. Dalawang taon din nakakalipas simula nang umalis ako dito. Miss na miss ko na siya. Miss Vivian? Napalingan ako na may nagsalita ang driver. Aalis na po tayo. Sabi nito, tumango naman ako at naglakad pasunod sa kanya. This is it. Makikita ko na ulit ang mahal ko. Nagkakasama na ulit kami. Dalawang taon ding nang lumipas dahil sa nalaman kong nagpakasal siya at di ko alam. Nagalit ako noon kaya umalis na lang akong bigla at di siya kinakausap. Ngayon bumalik ako para kunin siya at bawiin. Napatunayan ko sa sarili ko na hindi ko nga pala kayang wala siya. Sa tabi ko, are you ready ma'am? Ihatid mo ko sa bahay. Nya, po?
Sa bahay ng boyfriend ko, doon mo ako ihatid. Takasiyang bumaling sa akin. You mean, kay Mr. Red Dragon po? Abay, sino pa bang boyfriend ko? Kundi siya lang naman, si Logan. Mangiti sa labing usal ko. I miss you, love. Ngayon babawiin na kita at magiging masayang tayong dalawa. Pababa na ako ng hagdan na makita ko si Logan. Nakatayo ito sa pintuan ng main door sa sala habang may kausap. Napataas ang kilay ko at lumapit doon, pero natigil din na may makitang babaeng nakangiti habang nakikipag-usap sa kanya. Yes, I miss you, love. Masayang sabi ng babae. Love? Taas ang kilay, nagtungo ako sa kanilang dalawa. Who are you? Agad na sambit ko. Natigilan silang dalawa ni Logan naman ay lumingon sa akin. Isabel? Tumingin muna ako kay Logan. Baka sa mukha nitong kaba at tinaasan ko lang siya ng kilay. Oh, is that you, Isabel? Long time no see. Sorry but I don't know you. Putol ko sa kanya. Napangiti naman siya at tumarap sa akin. May dala siyang maleta at talagang hinila pa niya ito papasok. By the way, I'm Vivian. Lumingon ito kay Logan bago bumaling ulit sa akin at may ngiti na sa labi. Logan's longtime girlfriend? Masaya niyang sabi. So ito ang girlfriend niya. Tumingin ako kay Logan. Oh, eh ano naman ngayon kung ikaw ang longtime girlfriend niya? Ako nga asawa niya eh. Asar kong sabit, nakita ko pa ang pagkainis sa mukha niya pero pinilitan niya kaagad ng ngiti. Yeah, asawa ka nga niya. But sure naman ako hindi kanya mahal kasi ako pa rin ang mahal niya. Tumingin to kay Logan na masuyong hinaplos ang pisngi nito. Wala namang reaksyon ng ugok. Okay, pleasure to meet you, long time girlfriend. Good luck. Sabi ko rito at umalis na sa harapan nila. Wife! Narinig ko pang sigaw ni Logan sa akin pero hindi na ako lumingon pa. Nagtungo ako ng sala at nanood na lamang ng TV. Ano naman pakialam ko sa babaeng yun? Natatawang napapailing na lamang ako. Ilang minuto ang nakalipas ay nakaramdam ako na may nag-uusap pa rin. Yes, please. Yung dati pa rin, love? Masayang sambit ng babae. Pero, I know, nandito ang asawa mo. Pero ako naman, di ba ang mahal mo? Di ba? Love, I miss you so much. Sabi ni Vivian. Akala ko, nakaalis ng isang to. Napalingon ako sa likuran at nakita silang dalawa na paakit na. Anong dito matutulog ang babaeng yan? Biglang humigpit ang hawak ko sa remote at inis na tumayo. Ma'am, kakain na po. Usal ng maid. Okay, sabi ko at nagtungo na sa dining. Huwag mo nang iyain ang boss mo. Bahala siyang magutom. Baka sanggulat sa mukha ng maid pero sinaman ko lamang siya ng tingin. Kaya naman napasunod na lamang siya. Masaya akong kumain mag-isa dahil konti lang ay pagluluto kong pagkain para sa aming dalawa lang ni Logan. Inubos ko na ang lahat. Ngayon, manigas ka. Magutom ka. Mamatay kayong dalawa. Wife, bakit di mo ako sinabihan kakain na pala? Napalingon ako sa likuran. Si Logan, kasama ng longtime girlfriend niya. Eh ano naman ngayon? Eh busy ka eh. Baka maistorbo ko pa kayo? Sabi ko. Tumayo ako sa pagkakaupo at inimas na ang tiyan ko. Ang sarap ng pagkain. Sige, tulog na ako. Good night. Sabi ko pa sabay ngiti. Nagtaka naman ang babae dahil sa ginawa ko. Nakita ko ang paghawak niya sa kamay ni Logan. Gusto niya ba akong asarin at pagsilosin, ha? Asa siya, manigas siya. Napapailing akong umakit at tagdan patungo sa kwarto na makarating doon ay agad akong sumampa sa kama. Saan kwarto kaya ang babaeng yon? Ilang minuto lang ako nakatingin sa kisame nang biglang, ah! Vivian's point of view. Napangiti ako kay Logan. Hindi pa rin siya nagbabago. Malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin, pero napakabait niya. Sinabi ko kasi kanina na wala na ako matitirhan or kung pwede bang dito sa bahay niya. Nung una hindi siya payag dahil may asawa siya. Kundi lang dahil sa babaeng yun eh. Masaya sana kami ngayon ni Logan. Kasama ng mga anak namin. Love, please don't call me like that. Napataas na ang kilay ko. Why? Di ba gusto mong tawagin kita ng Vian, please. Huwag ngayon. Napabuntong hininga na lamang ako at nagtungo sa isang upuan doon sa dining room. Umupo ako at tiringnan ang table na ayos at walang pagkain. Umorder na lang kaya tayo. Pagkasabi ko'y napabuntong hininga siya at mabilis na nag-order ng food. What the? Ganun na ba ang asawa niya? Akala ko ba mabait yon at maalagain kay Logan?
Eh ano to? Ginugutom niya ang future husband ko? Sana? Psh! Balas mo naman. Napunta ka pa sa asawang hindi ka iniintindi. Tingnan mo nga sa Logan, kakayanin mo ba ang ganitong setup? Ni hindi ka nga pa kainin nun eh. Shut up please. Huwag ka nang magsalita. Okay, okay. Sabi ko. Mabilis lang nakarating ang order naming food. Kumain agad kami ni Logan. Pagkatapos na nagtungo pa kami sa taas. Love, gusto kong punta ng dating kwarto natin. Sambit ko. Napalingon siya sa akin at mataba na akong tinitigan. Go! Pumunta ka na muna doon at maya ayusin lamang ako. Susunod ka ba, love? Pagpapakit ko. Matagal pa siya nakasagot bago tumango. Napangiti akong pumunta sa dati naming kwarto katabi lang ito ng kwarto ko at ang harap nito ay kwarto ng babaeng yon. Impakta! Nang mabuksan ko ang pintuan, sumalubong sa akin ang madilim na parte ng kwarto. At, what's that smell? Agad ko pang tinakpan ang ilong ko dahil sa baho ng kwarto. Kinapa ko pang tagiliran para pagbukas ng ilaw. Pero gulat na gulat ako nang bumungad sa akin na isang patay na lalaki. Napasigaw ako at mabilis na isinara ang pinto. Nanginig ang kamay ko dahil sa nakita. Oh my God, oh my God! Mangiyak-ngiyak kong sigaw. What happened? Napalingon ako sa likuran ko si Logan. Mabilis akong tumayo at yumakap sa kanya na mahigpit. I can. Ano ba, Vian? Ines na sabi pa niya. May nakita akong patay. Turo ko pa sa kwarto. What? Hindi ba ka paniwalang sabi ni Logan? Ano ba, love? Tingnan mo na lang. Nahinig pa rin ako habang nakakapit sa kanya. What's the shit? Sigaw niya na mabuksan ang pintuan at bumungad sa aming labilang lalaki. Boys! Malakas sa sigaw niya. Ilang minuto lang din dumating na ang mga lalaking tauhan niya. Shit! Si... Hindi natapos ang sasabihin ng isang bodyguard na magsalita si Logan. Ilibing niyo na yan. Shit! Sino bang pumatay dyan? At dito pa sa loob ng kwarto na to inilagay? Sigaw ni Logan. Galit na galit talaga siya. Napahikbi ako dahil sa nakita. Buhat-buhat na nila ang bangkay ng lalaki. Tsk! Napalingon ako sa boses na pinanggalingan noon ang babaeng ito. Nakatingin siya sa amin. Napataas ang kilay niya at malakas ay sinara ang pintuan ng kwarto niya. Bitch! Usal ko. Let's go, Vian. Iahatid na kita sa kwarto mo. Napatango ako kay Logan. Ano ba namang bahay to? May namamatay. Maaga akong gumising dahil aalis ako. Inayos ko ang damit kong suot at pagkatapos ay lumabas ng kwarto. Nasalubong ko pang babaeng longtime girlfriend daw ko no ni Logan. Good morning. Nakangiting bati niya pero hindi ko siya tinignan. Nilampasan ko lang siya hanggang sa makarating ako dito sa hagdanan. Psh! Dinig kong usal niya. Taas kilay ako lumingon sa kanya at lumapit. Nagulat pa siya nung umangat ang kamay ko. Napatili siya dahil sa kaba na akala siguro niya sasampalin ko siya. Sinuklay ko ang buhok niya gamit ang daliri ko pero dininan ko ito para bahagyang lumapit ang buhok niya sa bibig ko. Hindi kami tumatanggap ng ampon dito kaya feel free to leave. Nakangiting sabi ko sabay haplos sa piski niya at tinapik-tapik ito. Same to you. Good morning. Sabi ko at umalis na. Pababa na ako na hagdan na marinig na naman ang boses niya. Babawiin ko siya sayo. Napangiti lang ako tagpaturoy sa paglakad pababa. E di bawiin mo? Sinong tinatakot mo? Nang makarating ako sa may sala, ay nakita ko naman si Logan. Agad siyang tumayo at taka akong tinignan mula ulo hanggang paa. Where are you going? Sabi niya. Hindi mo na pwedeng alamin. Nakangiting sabi ko. But I'm her husband. Eh ano naman ngayon? Wala ka nang pakidon. Alalahanin mo na lang yung bisita mo. Babalik din naman ako eh. Sabi ko at di na siya pinagsalita pa. Umalis na kagad ako at nagtungo na sa sasakyan niya. Itong sasakyan na lang niya ang gagamitin ko. Na makasakay ay nakita ko na lumabas si Logan at patakbo itong lumapit ng sasakyan niya. Pero pinaharurot ko na. Ilang minuto din ang biyahe at nakarating ako sa company ni Kat. This way, ma'am. Inihatid ako ng sekretary ni Kat patungo sa opisina niya. May kikitain daw kami ngayon isang kaibigan at yun nga ang makakatulong sa problema ko. Have a seat, sabi ni Kat. Umupo ako sa sofa at tumingin sa kanya. Nasaan na? Wait, tumawag na ako kanina sa kanya. Ang sabi niya papunta na raw siya. May inaasikaso pa yata. Okay.
Oh, kwento mo na sa akin. Balita ko nandun na yung dati niyang girlfriend. Ang dali naman nakarating sa'yo. Hindi pa binabalita. Well, marami talaga akong alam. Sa Logan na yan, may isa akong taon na nagtatrabaho. Sa kanya, nakangiting sabi niya pa rito. What? Hindi makapaniwala ang sabi ko. Yes, meron kasi gusto kong balitaan ko anong pinagagawa ng lalaki yun sa'yo, no? Sabi niya pa. Ayoko naman lagi kanyang sinasaktan, sabi niya. Napatanga na lamang ako at ang bait niya. Magsasalita na sana ako nang bigla bumukas ang pintuan. Sorry, I'm late. Agad na umupo sa tabi ni Kat ang lalaki. So, hi, nice meeting you, Madeline. Nakangiting sabi niya. Oh, by the way, I'm Stanley Solis. Stanley Solis? Isang businessman at isang army. Uminto siya sa pag-army dahil siya ang tagapagmana ng company ng ama niya. Hi, pleasure to meet you, Stanley. You know me? Ngiting sabi ko. Yes, I know you. Sinabi sa akin ni Kat matagal na kitang kilala na nasa high school pa tayo. Hindi mo na nga ata ako kilala eh. May lungkot sa tono niya pero ngumiti na rin siya. But it's okay. Tama ng tsikahan. Pag-usapan na natin ang dapat gawin. Okay, so mag-uumpis tayo sa'yo. Turo ni Stanley kay Kat. Alam ko successful ka na bilang isang businesswoman. Pero yung nasa isip mo magpapatay tayo ng isa pang negosyo, well, okay naman sa akin yon, Stanley said. Eh sa gusto ko, partners tayong tatlo eh. Ang hirap kaya magpatayo ng bagong business pag ako lang mag-isa. May business na dandan ni Isabel po pwede siyang manghingi ng tulong para sa lahat to. Na nangangailangan ng tulong yung walang matitirhan, doon natin sila patitirahin. Ang dali lang noon eh, isang malaking subdivision lamang gagawin natin. I agree. Pero si Isabel agree ba siya? Napalingon silang dalawa sa akin. Tanging tango lamang ang ibinigay ko. Ganda naman ang offer nilang magpagawa ng subdivision para sa mga nangangailangan at mga walang matirhan. Libre na yon lahat. Pero sa mga gagawin natin, bahay lang ang gagawin natin. About sa mga foods nila at kuryente, sila nang dapat maghanap ng paraan doon. May mga bahay na nga sila at libre pa. Pati ba naman bayarin ng kuryente at pagkain nila, tayo pang gagawa? Siyempre, bawal yun. Nakasimangot na sabi ni Kat. Yeah, tama ka nga. Masyado ka nang mabait kapag ganon. Natatawang sabi ni Stanley. Nag-usap-usap kami sa dapat gawin sa subdivision. Ako nang bahalang bumili ng lupa habang sina Stanley at Isabel naman ang bahala sa construction at iba pa. Madali lang ang gagawin ko. Ang maghanap ng lupang malaki at doon ipwesang subdivision na gagawin para sa project naming tatlo. Na makabalik ako sa bahay, agad akong pumunta sa kwarto ko. Nagbisulit ako para umalis na naman at maghanap ng lupang mabibilhan. Nang pagbukas ko ng pintuan ng kwarto, bumungad sa akin ang mukha ni Logan. Nakakunot ang mukha niya habang nakatingin sa akin. What? San ka na naman? Kakabalik mo lang, aalis ka na naman? Tinaasan ko siya ng kilay. Eh ano naman ngayon sa'yo? San ka mapupunta? Sasamahan na kita. Wag na. Nakikita mo yon? Turo ko sa babaeng kasama niya. Yan. Yan na lang ang isama mo. Gumala kayo kung gusto ninyo at wala akong pake. Wife? Oh, shut up. Nagmamadali ako, okay? Sigaw ko. Sino bang kasama? Napahinto siya sa pagsasalita na marinig ang isang butina ng sasakyan. Beep! Oh, I have to go. Sabi ko na lamang at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Kaso nakasunod pa rin si Logan. Sinong kasama mo? Ines niyang sigaw. Ano ba? Ano bang baka alam mo? Samahan mo na lang yung babaeng yan. Sigaw ko sabay turo kay Vivian na nakatayo na pala at palapit kay Logan. Love, shut up! Sigaw ni Logan sa babae. Isabel, where are you going? Wala ka ng... Hi! Napatigil ako dahil sa pagbukas ko ng pintuan, bumungad ang mukha ni Stanley. Let's go! Yaya niya. Wife! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Logan. Hindi ko na pinansin ang sigaw niya at umalis na lamang ako. Ang ingay! This is it. Tatlong araw din akong hindi nakauwi sa bahay dahil sa paghanap namin ni Stanley ng lupa at dahil nakahanap na kami at nandito kami ngayon sa conference room, inayos ni Kat ang suot at tagtungo sa harap. Good afternoon everyone. My name is Catherine, partners of the owner of White Pearl Company. Pleasure to meet y'all. Nakangiting sabi niya. This is a representation for collaboration of the two business partners. Thank you for your cooperation. So, let's start.
Humarap ito sa screen at doon pa ay nagtuturo ang mga nakasulat. White Pearl Development, Catherine C. Teves, collaboration with Mrs. Madeline Isabel Janicio Red Dragon and Mr. Stanley Solis. Nakangiting sabi niya, tinuro kami ni Stanley. This plan raised over $50 million for a medium-sized Wex, Texas firm planning on developing a 400-lot subdivision with a recreational park, playground, and 30 acres of walking and horseback riding trails. Patuloy pa niya na lumingon mo na siya sa mga shareholders. Executive summary. Turo niya sa screen. White Pearl Development is an experienced construction and development firm in Texas. White Pearl is a full-service firm that owns heavy equipment and offers in-house groundbreaking, infrastructure concrete, framing, and final construction services. Inayos din muna ito bago tumingin ulit sa screen. White Pearl has a dedicated and experienced foreman, a valuable core of management, and an excellent reputation in the community. Ginawa namin to hindi bilang pang negosyo lamang. Ginawa namin to para makatulong sa... Tumayo ako para lumapit kay Kat at kumiti sa iba. Agad kong seryoso ang mukha ko bago nagsalita. White Pearl will purchase and develop 3,500 acres of land in West Texas. We will develop this land into a restricted covenant subdivision containing 400 lots. 260 of these lots will contain residential housing, and 40 lots will contain commercial buildings. White Pearl is constructing a 1-acre recreational park and playground in the subdivision and 30 acres of walking and horseback riding trails. Pero sabi ko, White Pearl is unlike any other construction or development firm in the area. We're able to control cost and production delays by keeping the majority of our work in-house. We own our heavy equipment, do all our construction, have dependable contractors. In short, we're the only company that can develop a property completely. From original groundbreaking of undeveloped properties to the sales of completed residential housing, White Pearl maintains complete control. White Pearl is owned by me. Dahil ako naman ang pinakamalaking naiambag sa aming tatlo, ay ipinagkaloob sa akin ni Stanley at Kat ang White Pearl Subdivision. Tumayo si Stanley at kumiti sa lahat. Mission White Pearl Subdivision is committed to the respectful, thoughtful development of living areas. Our development provides privacy, space amenities, and preserves the natural beauty of place and houses. White Pearl is experienced, stable, dependable, and reliable, with outstanding peoples in the forefront of our houses and many more process. Ngiting sabi niya, keys to success, sabi naman ni Kat. Extensive company experience in all phases of development processes. All phases of development are handled in-house, reducing overhead cost, long-term positive relationship with select subcontractors that ensure quality work that meets deadlines. Sabi ni Stanley, lumingon siya muna sa amin ni Kat at gumiti. Marketing and sales. Si Kat naman ang pumunta sa harapan at ipinagpatuloy. Marketing strategy with Pearl is focusing on the target groups of families and upper-income retired people. We will utilize local real estate papers, our successful internet marketing, and POP signage to build brand recognition. White Pearl's value-added services and outstanding customer service is a strong marketing point. Seryoso niyang usal. Positioning statement for families, retired people, or individuals who desire showcase homes. Amazing views or simply well-designed living areas. White Pearl Subdivision expectations with solid design, sound reputation, and outstanding customer service. Unlike other land developers, it controls costs and delays. By completing the vast majority of all construction needs with experienced in-house staff. Pricing strategy. White Pearl purchases the property for $5,500 an acre with land development infrastructure costing $3,607 an acre. These properties are then sold for $20,000 to $80,000 an acre. Housing construction cost coverage $110 a square foot with selling prices of $160 a square foot. Huminga muna to ng malalim bago nagsalita muli. Promotion strategy. The new subdivision will be promoted with POP signage and active participation in the local Chamber of Commerce will build brand recognition for both White Pearl and the subdivision itself. Marketing programs. White Pearl markets our comprehensive services through the local real estate magazine. We also have huge success with marketing on the internet. This is the most successful marketing program to date, attracting numerous out-of-state buyers.
This is good. Napakaganda na naisip ninyong tatlo. Napakagaling. Usa lang isang investor. Thanks, Mr. Henrik. Ngiting sabi naman ni Kat. Makikipagtulungan kami sa inyo para naman matapos na ninyong inyong project. Napakalaki ng babayaran pero makang okay naman sa inyong tatlo. Sabi naman ni Mrs. Lau. Yeah, natulungan po talaga kami dito. Sabi naman ni Stanley. Congratulations to both of you. Sabi naman ng isa. And for you, Mrs. Red Dragon. Dahil ikaw ang pinakamalaking may naitulong sa dalawa mong kasama. Ikaw ang mamamahala ng subdivision. May napakaganda ng subdivision na itawag mo. White Pearl Subdivision. Ngumiti ako at tumango. Thank you. The way I would like to invite you three on my 40th wedding anniversary. Here's the invitation. I will see you. Nakangiting sabi ni Mrs. Chu at ngumiti kami ni Kat at Stanley sabay kaway sa kanila. Nakahinga ako na maluwag dahil tapos na rin ang ginawa namin project. Oh my God, oh my God. Ang galing ko. Ang galing ko. Akala ko talaga makakalimutan ko yung mga pinagsabi ko kanina pero ito, oh my God, napakasaya. Sigaw at tili ni Kat dahil parang kami Stanley. At akala ko nga rin hindi payag yung iba eh. Kulot-kulot pa naman ang noo. At mapo si Stanley sa upuan ng conference room. Yeah, kitang-kita ko nga kinakabahan kayo eh. Sabi ko habang nakatingin sa screen. Eh di wow, hindi kinabahan? Napailing na lang ako sa sinabi ni Kat. So ano, kailangan naman natin maganda para sa party mamaya? Oh my God, sulit talaga yung meeting natin. Kainan agad mamaya. Natawa na lamang ako kay Kat. Sige, uuwi na ako. Sabi ko at tumayo si Stanley. Ihatid na kita. Ayan ito. Ikaw. Oy, kayong dalawa ha. May hindi kayo sinasabi sa akin no, ha? Shut up, Kat. Sabi ko. Asus, nagkasama lang kayo na isang linggo kakahanap ng lupa. Tapos tatlong araw pa magkasama kayo. Ano na? May nangyari bang kababalaghan? Pang-aasar pa nito. Wala. Sabay naming sambit ni Stanley. Talaga? Kahit kiss? Wala nga. Sigaw ko at umalis. Kung ano nung nasa isip ng babaeng yon, ano ako malandi? Let's go. Nakangiting usal ni Stanley. Tumango na lang ako. Isang linggo at tatlong araw, siguro naman walang nangyaring kababalaghan sa dalawang iyon. Isang linggo at tatlong araw ako nawala. Para lang sa project na to at ngayon success na kami. Kailangan na lang namin ng construction worker. Pero hindi naman problema yon dahil may nahanap na rin kaming engineer na mag-aayos ng lahat. Thank you. Nakangiting sabi ko kay Stanley matapos niya akong ihatid sa bahay. You're welcome. By the way, bukas pupunta na naman tayo doon sa lupang pinatayuan natin ng White Pearl Subdivision. Yeah, I know. So, susunduin pa rin ba kita? Umiling ako at gumiti. No, pupunta ako doon. Gagamitin ko yung bagong bili kong sasakyan. Ah, okay, sige. Nahinto ang pag-uusap namin ni Stanley at biglang bumukas ang pintuan ng gate. Log. Naputol pa ang pagsambit ko sa pangalan nito na lumingon ito kay Stanley. Leave. Malamig niyang sabi dito. Tumango naman si Stanley at ngumiti sa akin. See you tomorrow. Ngumiti at tumango na lamang ako sa kanya. Na makaalis si Stanley, pumasok na ako sa gate. Nilampasan ko na lamang ang masamang tingin ni Logan. Mabuti't may bala ka pang umuwi. Akala ko kasi nagtana na kayo ng lalaki. Shut up, Logan. Pagod ako, wag ngayon. Inis kong sabi. Pagod? Saan? Saan ka napagod? Sa pagsama sa kanya sa hotel ng isang linggong. What the? Isabel? Napalingon ako sa kanya dahil sa pinagsasabi niya. Anong? Yes, alam ko. Alam na alam kong nagsama kayong dalawa sa hotel. Pinasundan kita sa tauhan ko. Ano? Masarap pa? Shit! Tumigil ka nga dyan sa kabunuyan mo. Mali yung nakita mo, okay? Anong mali? Eh nakita ka na mismo, nagde-deny ka pa? Sigaw niya dahil sa inis, agad ko siyang nilapitan at malakas sa sinampal. Pak! Eh ano naman ngayon kung nagsasama kami sa isang hotel? Ano naman ngayon sa'yo? Bakit? Hindi ba kayo nagsama ng babaeng yon? Sigaw ko. No! Talaga lang ha? Eh bakit no isang gabi pumunta ako dito wala kayo ng babaeng yon? Saan kayo nagpunta? Sigaw ko. What? Ewan ko sa'yo. Layo a... Love! Napalingon ako sa pintuan. Nandoon ang longtime girlfriend niya si Vivian. Oh, uuwi ka na pala. Akala ko, hindi ka na umuwi. Hindi ka na nga sana umuwi para solong-solo ko na si Logan. May ngiti sa labi niya. Hindi ka na nga sana umuwi.
Ngumiti pa ako sa kanya. Naligo agad ako at nagbihis. Kinuha ko na nga ang bag at ang invitation. Where are you going? Galit na naman niyang sigaw. None of your business, sabi ko. Madeline, sigaw niya. What? Ines ko na nga rin sigaw. Kailan mo ha? Eh sa may lakad nga ako eh, sigaw ko. Are you two dating? Hindi makapaniwalang sabi niya at tatawa na lamang ako at napapailing. Ano ba namang buhay? Ano bang pakialam niya? Ano bang pakialam mo ha? Hindi ba siya naman ang gusto mo noon pa? Ang sa akin? Kaya ngayon pwede na kayo magbalikan kung gusto ninyo. Wala akong pakialam. Sigaw ko. Kasal tayo, Isabel. Huwag ka makikipag-date sa lalaking yun. Kung hindi, magsisisi ka. Sigaw niya. Kasal? Yan ba? Di ba gusto mo makipag-divorce sa akin noon pa? Eh di sana noon pa man nakipag-divorce na ako. But don't worry. Aasikasuhin ko naman kaagad yan. Umalis ako sa harap niya. Na makita kong umiti ang babae ay umiti rin ako. Good luck ha? Thanks. Asikasuhin mo na yung divorce papers para naman makawala na siya sa'yo at masaya na kami. Yeah, sure. Gagawin ko. Sabi ko at agad nang umalis. Vivian's point of view. Ah, shit! Nagulat na lang ako nang bigla. Sinipa ni Logan ang glass table kaya nabasag ito. Shit! Sigaw niya. Love! Mahina ako pang sambit at takmang nalapit sa kanya bago bigla siyang bumangon. Don't you dare. Umalis ka na dito. Leave me alone. But love? Live yan. Live. Love, okay, I'm sorry. Hindi ko sinasadya yun. Agad ako lumapit sa kanya, tinaplos ang piski niya. I am sorry, hindi ko na uulitin. Diba sabi ko huwag ka makialam sa ayaw namin? Ines niyang sabi. Kung ano-anong pinagsasabi mo eh. Ines pa niyang sabi sa akin. Napayoko ako. Okay, I'm sorry. Let's go. May pupuntahan pa tayo, diba? Baka biglang umatras yung business partners mo kung hindi ka dadala sa 40th anniversary nila. Tumango siya at agad nang umalis. Psh! Talagang napapaamo ko pa rin siya. Ramdam ko na talagang magkakabalikan na kami. Matutuloy na talaga yung divorce papers ng babaeng iyon. Mapapasakin ka ulit, Logan. Mababawi na kita. Isabel's POV. Oh my God, girl, ang ganda mo! Tili na naman ni Kat na makalabas ako sa dressing room. Bagay talaga sa'yo yung dress na pinahiram ko ha. Actually, sa ibang bansa ko pa yung nabili. Hindi ko naman kasi maisuot kasi nga, sobrang sexy. Nakangiting sabi pa niya. Yeah, sexy nga. Thanks. Ano ka ba? Welcome. Let's go na. Iniintay na si Stanley sa labas. Gawin naman nating driver. Natatawang sambit niya. Hi, girls. Wow, ang ganda mo ngayon, Isabella. Nakangiting sad ni Stanley na makita niyang itsura ko. Eh, paano ako? Kat. Haba nakanguso. Ikaw rin ang cute mo. Cute lang? Hindi sexy? Bagay sa'yo yung damit. Sabi lamang nito at lumingon na sa akin. Okay. Napapailing na lang ako at ang lakad papunta sa kotse ni Stanley na makasakay kami agad nagtungo sa venue. The invitation, ma'am? Agad kong ipinakita ang invitation na binigay sa amin ni Mrs. Chu. Good evening. Thank you to each and every one of you for being here with us today. We are pleased to be able to welcome those of you that have been with us for years now, as well as those of you who are new to this anniversary of Miss and Mrs. Katie 40th anniversary. Sabi ng MC. Ilang sandali pa'y lumabas na sila Mr. and Mrs. Chu. May katandaan na rin nga ang dalawa pero baka sa mukha nitong pagka-in love. On this special day where we have completed 40 years of our marriage, it's somewhat awkward to pour out my feelings in front of everyone. Words cannot adequately convey how lucky I feel to have you in my life as my husband. It seems like a matter of yesterday when I first met you in the university, and I never knew that friendship bond was destined to be forever. Napatili naman ang iba dahil sa naging kilig. 40 years ago, when you were delivering your wedding speech to me, you were drenched in sweat, out of nervousness. Today, things are opposite. Today, you are relaxed and I am drenched. I felt like a princess on that day and today as well because you are the person who has been pampering me with all your love and care. It's an extremely special feeling to come across someone who can accept you for who you are. You love me unconditionally. The cuteness that melted me during those days still makes me fall more in love with you. It's unbelievable that so many years have rolled by and you are still as adorable as always. Ang sweet nila, si Kat.
We have been sharing so many precious moments, have so many memories together. Living each and every moment at our wonderful marriage. You have been pampering me with so many gifts and surprises, but you and your love has been the best gift of my life. The best thing about you is that today you are the same I was in love with yesterday. In this 40 years of our journey, a deep sense of joy and contentment always flow through my heart and veins, making me happy inside and out. Napaiyak na lamang si Mrs. Chu at natatawang inihampas ang balikat ni Mr. Chu. We have faced many difficulties together to reach when we are today. I am proud to say that we are more like best friends than as husband and wife. All these 40 years, you have been an amazing father to our kids. Not only parents, but your kids are extremely proud of you. Whether it is about my job or about raising our kids, you have encouraged me a lot. This magic red carpet of 40 years had been the best pair of my life. I love you more than yesterday, and it will continue to grow more and more with every passing day. At last, I cannot thank you enough for being my backbone and for all the special efforts you put in to keep me happy. Thank you for being my best friend, my love, strength, my cheerleader, and my guide. You made me look at the glass as half full rather than half empty. Thanks for wiping all of my fears and tears. I love you to the moon and back, and probably more than anybody could love someone. With you, I become better, and with you, I feel complete. Thank you for choosing me as your partner. I thank God for giving me the best husband. You're truly a blessing from God. Happy anniversary, honey. Naiiyak na sabi ni Mrs. Chu. Oh, ang sweet, nakakaiyak. Sigaw ni Cattle, parang magtingin na nakarinig. Napatawa na lamang ako ng mahina. Pero nahinto rin ang pagtawa ko na mag-umpisa ang musik papunta sa harapan ni na Mr. and Mrs. Chu at sumayaw. Pero nabaling ang tingin ko dahil nakita ko rin hila-hila ng babaeng si Vivian at Logan. Ang pakikipagsayaw at sa kanya. Okay. Agad nga nagsimula ang tugtog. Nakita ko ang outfit ni Vivian. Red dress din ito pero hindi sexy. Mas sexy pa ngayong akin eh. Bakit ka pa ba pa'y nagkukumpara? You feel this feeling I have inside. You're a hopeless romantic, is what they say. Pwede ba kitang isayaw? Magandang binibini? Napangiti ako dahil sa sinabi ni Stanley. Agad na kinuha ko ang kamay nito. Nakita ko naman si Kat na may kasayaw din. Falling in and out of love is just like a play. Napailing akong sumama na kay Stanley at sayo na rin kaming dalawa agad na hinawakan ni Stanley ang bewang ko. Kaya nagulat ako pero nabawi din yon dahil ngumiti siya. Memorizing each line. I still don't know what to say. Okay lang yon, sabi nito. Sira ka talaga. Oh look, ang ganda ng damit niya. At bagay talaga sa kanya ang sexy niya. Napalingon ako at nagsalita kami. Tinitingnan nila kaya nahiya akong ibinaba ang tingin. Ang ganda mo raw kasi, bulong pa ni Stanley. Don't know what to do whenever you are near. Matagal na. Sabi ko na matatawa naman siya. Don't know what to say. My heart is floating in tears. Ang sweet nila, no? Magjowa kaya sila? Baka mag-asawa na ngayon, tingnan mo nga. Ang sweet nila, nagtatawanan pa. Oo nga, no? O, diba? Si Miss Red Dragon yon? Sino naman ang kasamang babae ni Mr. Red Dragon? Ngayon ko lang nakita yung girl. I don't know, pero pakiramdam ko. Baliw ang babaeng yan. Tignan mo naman kung makakapit kay Mr. Red Dragon. Parang ayaw na nitong pakawalan. What a possessive woman. Hindi bagay sa kanya. When you pass by, I can fly every minute, every second of the day. Napalingon ako sa President Logan at ang longtime girlfriend niya. Tumatawa si Vivian habang si Logan naman masamang nakatingin lang sa akin. Hindi kay Stanley siya nakatingin. Pero napalingon din ito sa akin kaya iniwas ko agad ang tingin. I dream of you in the most special way. You're beside me all the time. Alam mo, kanina ko pa napapansin yung asawa mo. Para niya nang kakainin ng buhay. Sabi niya at tatawa naman ako. Huwag kang tumawa. Mas lalong sumama yung mukha niya. Napailing na lamang ako dahil sa sinabi niya at lumapit ako sa tingin niya at bumulong. I have loved you and I always will. Call it crazy, but I know someday you'll feel this feeling I have for you inside. I'm a hopeless romantic. I know I am. Ihanda mo na lang yung sarili mo. Baka mapuruhan ka dahil sa pang-asar mo sa kanya. Na, okay lang yun. Makikita din natin dyan kung talagang mahal ka nga niya talaga. Memorize all the lines, but here I am struggling for words.
I still don't know what to say. Talaga lang ha? Nakangiting sabi ko. Pag napatunayan ko yon, date tayo, ano? Game ka? Sira ka talaga? Ano? Sige na. Game ka? Ikaw bahala. Agad siyang ngumiti at mas lalong hinigpitan ng hawak sa bewang ko. Nagulat ako nang bigla niya akong paikutin at hinigpitan ng hawak ng bewang ko. What to say, don't know. What to do whenever you are near. Oh my God, tingnan mo sila, ang sweet nila. Oo nga, nakakilig. Tili ng iba kahit nabaling ang atensyon sa amin. See, tingnan nyo, mukhang magpo-propose yung lalaki. Sigaw na isang babae. Don't know what to say, my heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day. Natawa na lang ako nang biglang lumayo sa akin si Stanley at lumuhod. Tumingin siya sa akin at kinindatan ako. Kitang-kita kong tinanggal niya ang sintas ng sapatos na at ibinalik ito sa pagkakaayos. I dream of you in the most special way. Nang umangat ang tingin niya sa akin para sana manghingi ng tulong sa akin para ipatayo siya, kaso bigla siyang tumilapon. You're beside me all the time. Ay, ala, ano nangyari? Tili ng mga babae. Don't you dare shit touch my wife. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Logan. Stanley! Sigaw ko at mabilis na napitan si Stanley at inalalayan nito makatayo. Ayos ka lang? Nag-aaral akong sabi. See? Sabi ko sa'yo, diba, makipag-date ka na... Vlog! Ano ba, Logan? Sigaw ko kay Logan dahil sinapak na naman niya ito. You! Shit! Huwag mong hahawakan ang asawa ko. Sigaw niya at binugbog na naman ito at may umawat ng mga bodyguards. Kaso hindi talaga tumigil si Logan. Ano ba? Tumigil ka nga? Sigaw ko sa kanya. Tumigil naman ito at masama akong tiringnan. Agad niya ako nilapitan at hinila palabas ng venue. Hila-hila niya ako hanggang sa makarating kami sa kotse niya. Pumasok ka, sigaw niya. Ayoko nga, sigaw ko pero dahil malakas siya na ipasok niya ako sa kotse nang walang kahirap-hirap. Ano ba, Logan? Naghahanap ka ng guloy? Sinira mo na yung party? Sigaw ko. I don't care, sabi nito sabay paharurot ng kotse niya. Isan mo ba ako dadalhin? You'll see. Masama pa rin ang tingin niya sa akin. Inis akong tumingin sa bintana at hindi na lang siya pinansin hanggang sa makarating kami sa isang hindi pamilya na bahay. Santo, aray, ano ba nanghihila eh? Sigaw ko. Napakatigas ng ulo mo. Oh, bakit may ulo bang hindi matigas? Pilosopo ko pang sabi. Shit! Inis niyang sigaw habang hila ko hanggang makarating kami sa loob at malakas niyang isinara ang pintuan. Kaninong baha? Natigil ako dahil bigla niya akong hilain sa isa pang pintuan at doon itinulak. Ah, ano ba? Sigaw ko. Buti na lamang at may kama sa likuran, kundi ay baka sa sahig na lamang talaga ako nakahiga. Tatayo na sana ako kaso bigla na lang siyang pumaibabo sa akin at kinandungan ako. Kung hindi kita madala sa santong sigawan, pwes, tadalhin kita sa santong paspasan. Napaawang ang labi ko. Dahilan para rin makapasok ang dila nito sa loob ng bibig ko. At hindi na nga niya napigilan pa ang sarili niya. Nagising ako sa sinig ng araw na tumatama sa mata ko. Tahan-dahan ako nagmulat at nakita kong isang puno. Hindi isang glass na bubong, kitang-kita kong puno sa labas ito. Napalunok ako at agad na tumayo. Ah! Napahawak agad ako sa ita ko nang bigla itong kumirot. Napakasakit! Ano ba ang nangyari? Bigla ko naalala ang nangyari kagabi. Shit! Usal ko. Napatingin ako sa kabuuan ng kwarto. Halos itim ang team ng kwartong ito, pati bubong itim. Pero napalingon ako sa likuran. Namangha ako dahil nakita kong glass lahat ng nandito. Kitang-kita ko naglalaki ang puno sa labas. Agad akong tumayo kahit masakit ang hita ko, pinilit ko. Nagtungo ko sa isang pintuan at doon ko nakita ang malaking banyo. Itim din ang banyo pero ang gandang tingnan. Pumasok ako sa isa pang pintuan at namangha uli. Sa lahat ng nandito, halos ito ang damit ni Logan nandito. Anong... Napalingon ako sa isang malaking cabinet at agad akong binuksan ang malaking drawer. Shit, ang ganda! Namangha ulit ako sa nakita dahil imbes na mga gamit kong nandoroon. Ay misto lang lagyan ito ng barel. Nakapwes sa mga barel dito sa drawer. Ang ganda! Akma na sana ako lalakad na may maapakan ako isang glass at bahagya itong nasira, pero may biglang bumukas. Isang underground? Di makapaniwala ang sambit ko. Madali man nasa ibaba kaya naman nagka-interes ako ang bumaba na makababa ako. Bigyan na lang itong umilaw at bumungad sa akin ng napakaraming armas.
iba't ibang baril at iba't ibang sasakyan. Shit! Noon pangarap ko magkaganito. Sambit ko habang papalapit sa mga baril na nakasabit sa pader. Napakalinis ng arrangement ng mga gamit na nandito, mga sasakyan din, na halos black Lamborghini. Napangano lang ako na may makitang isang malaking locked door sa mga movies dito ko nakikita. Dito nila pinapasok ang mga ginto at pera nakukuha o nanako ng mga kriminal. Pero iba ito. Hindi ko alam kung nako ba mga ito o sadyang mayaman lang talaga si Logan. Lalapit na sana ako sa malaking bakal na pintuan nang biglang nag-alarm. Sobrang lakas ng alarm, nakakabingi. Kaya't napatakip ako ng tenga. Anong, ganito na ba ka-private talagang may ganito pa? What the, are you doing here? Napalingon ako sa likuran. Tapos sa palang mag-alarm dalang dito ng may-ari. Gulat na gulat siyang napalingon sa akin at mabilis akong hinawakan. Shit! Come here, I can explain everything. Agad na paliwanag niya. Na, wag na, nakita ko na eh. Sabi ko tagtungo sa hagdan papunta sa taas kung saan nandoon ang kwarto niya. Wife, I can explain to you. Wag na nga, okay na sa akin, naiintindihan ko. Sabi ko at pumasok sa maganda niyang banyo. Ipaganda mo na lang ako ng damit at isa pa magluto ka rin. Sabi ko sabay pasok sa banyo. Pati bathtub niya itim din. Gusto niya ba ng itim? Di naman obvious eh, halos itim ang mga nandito. Napapailing ako nagtungo sa shower. Agad ako nag-shower at pagkatapos doon lumabas ako ng banyo. Nakita ko ang damit ni Logan at boxer shorts ito. Pati t-shirt niya itim. Yung boxer shorts, kulay gray. Napabuntong hininga muna ako bago nagbihis. Habang basa ang buhok ko. Wala naman kasing blower kaya basa pa yung buhok ko eh. Na makalabas sa malaking kwarto ni Logan, mas namangha pa ako sa sala nito. Ang laki. Kulay itim ang sofa. Pati mga gamit niya tulad ng table sa dining room at iba pang gamit. Itim lahat ng mga painting niya. Sa dingding may halong kulay itim din. Pumunta ako sa isang pintuan at doon nakita si Logan. Nagluluto sa malaking kusina niya. Pero mas namangha ako sa view ng kusina dahil sa harap nito ay mga malalaking puno. Ano to? Nasa forest ba tayo? Hindi makapaniwalang sabi ko. Natawa naman siya at tumingon sa akin. Daladala niya ang niluto niyang fried egg at hotdog. Kumain ka na, sabi niya. Ang ganda naman ng bahay na to. Sa iba talaga to? Yes, this is my secret house. Dito ko laging pupunta kapag nainis ako sa iyo noon. Napataas ang kilay ko. Ano naman pakialam ko? Wala, na-share ko lang. Ganon, sabay subo ng hotdog. Eh kung dito ka naman malagi pag nainis ka sa akin, eh di alam ni Vivian ang place na to? No, hindi niya alam. This is a private place. Wala pa nakakaalam na may bahay ako dito. Tayong mga constructions worker lang nakakaalam pero binayaran ko rin para manahimik. O tapos? Tapos you. Ikaw pang unang dinala ko dito. Dahil siguro sa inis ko sa'yo ng ilang araw, hindi ka umuwi ng bahay. Napag-desisyonan kong dalhin ka dito. Isang sulok na lugar, hindi ka makakalabas dito. Eh alam ko naman kung paanong palabas eh, sabi ko. Kahit ang totoo nakalimutan ko na dahil sa dilim ng paligid kagabi at galit ko sa kanya, hindi ko na pansin iyon. Talaga lang ha? O, kumain ka pa. May pupuntahan tayo. This is adventure / hiking. Hiking? Ibig sabihin? Yes, ipapasyal kita sa lugar na ito. Alam ko kung saan ang magagandang view at andito dahil ang lugar na ito ay pag-aari ko. Napairap pa ako sa kahambugan niya. Na matapos akong kumain, sinamahan niya ako lumabas ng bahay at nakita niya pati sa labas ang kulay itim na pader. Favorite mo talaga ang black eh, no? Yeah. Eh di, natigilan ako nung may makita ang isang puno. Hindi isang maliit na bahay na nasa taas ng puno. Nakapalibot ang hagdan nito sa may sanga ng puno hanggang itaas ito'y nandoon ng bahay. Ang ganda! Pati ba rin yan pinagawa mo? Yes, dyan ako nakaka-relax. Namamalagi ako dyan tuwing hapon, sabi niya. Dito rin ako laging pupunta. Kapag afternoon, gusto ko kasi manatili dito dahil na rin sa sikat ng araw. Turo niya sa isang maliit na kubo. Hindi glass, parang pyramid siya pero sa gitna isang malaking kama. Alika, ipapakita ko sa'yo ang harapan ng bahay. Sabi nito at natigilan nga ako. Harapan? Ibig sabihin yung pinuntahan natin eh likuran lamang ng bahay iyon? Mahina siyang tumango. Ah, akala ko kasi harapan na yon. Sabi ko, sabay kamat ng ulo.
Natawa naman siya na makarating kami sa harapan ng bahay. Kaya imbis na mamanghay, napasimangot ako. Dalitim na naman ang harapan ng bahay niya. Sobrang liit. Hindi ko aakalain, mampunta mo ng likuran ng bahay. Mapapangaka dahil sa laki at lawak. Marami pa makikita, napakagandang view. Madami ring bahay. Kubo na matitirahan pag nalak siguro ang bahay mo at naiwan sa loob ang susi. Po, pwede kang manatili sa labas dahil may kama rin sa kubo na pinatayo niya. Nakakamangha. Gusto ko na tuloy tumira dito. Let's go, wife. Sigaw niya. Inirapan ko lamang siya dahil sa kakasigaw niya. Kanina ka pa. Kita mong nahihirapan ako, oh. Ines kong sabi. Sino ba naman ang hindi mahihirapan? Halos malalaking bato itong nadaraanan namin. Tapos may dala pa nga akong bag. Psh! Akin na nga yan. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na magdala ng damit kasi may damit na ako dun. Napataas naman ang kilay ko. Sa layo ng lalakaran namin, pati ba naman doon sa pupuntahan namin may bahay din siya? Namakuha niyang dala kong bag, kinuha naman niyang kamay ko para alalayan ako. Nang mahawakan niya, sumunod lamang ako sa kanya. Ilang minuto din kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa isang, "Whoo! Ang ganda naman!" usal ko. Hindi ko alam kung falls ba ang tawag dito pero ang ganda. Maliit lang siya pero ang ganda. Oops! Huwag kang aapak sa tubig. That is a hot spring. Napatingin ako sa kanya. Ibig sabihin, mainit talaga? Okay. Talaga? Ang galing naman. Hindi pa tayo nakakarating. Napatango lamang ako na may nakita ako na may isa pang hagdan pupunta sa taas. Doon na kami nagtungo. Hanggang sa makarating naman kami sa isang tulay. Kahoy lang nagsisilbing tulay papunta sa kabilang direksyon ng kakahoyan. Ang ganda pa rito, tapos yung tubig, okay din. Sigurado ka bang safe tumawid dyan? Baka biglang... Hindi, ako na lang mauuna tapos ikaw na lang sumunod. Tumango na lamang ako sa kanya. Nung makita ko siyang papatawid, ako naman ang humakbang. Kinakabahan ako dahil na rin sa gumigewang yung tulay. Nang makalampas ako ay masaya, akong lumingon sa tinawiran ko. Nakita ko naman si Logan. Naghihintay na kaya agad akong lumapit sa kanya. Tara, malapit na tayo. Sabi niya, nagsimula na naman kami maglakad hanggang sa makarating kami sa maliit na falls na ito. May nagraragasa ang tubig sa taas ito. Malawak ang lugar at ang ganda ng view. Dito tayo. Napalingon ako kay Logan. May nakita ko isang maliit na naman na bahay. Sa'yo din to? Yes, pinasadya akong gawin. Baka sakaling pagpumunta ko dito ay matitirahan at matutulugan ako. Sabi niya, nagpunta sa maliit na bahay. Ang ganda. Pati itong bahay, black din ang kulay. Napakaganda talaga, sabi ko. Napangiti naman siya at pumasok na kami sa bahay. Lumungin muna ako sa likuran. Kuha ko nasaan ang maliit na falls. Sumunod ako kay Logan pagpasok ay nakita kong maliit na sala. May kusina din siya sa sala at di siya matatawag na sala dahil nandito naman ang kama niya. Malaki rin ang kama habang sa gilid nito ay isang mahabang sofa, kasuod ng maliit na table at malaking TV. May kuryente din dito? Hindi makapaniwalang sabi ko. Yeah, isa lang ang generator na gamit ko. Tumango na lang ako at sumampa ako sa kama niya at nahiga. Nakakapagod talaga, sabi ko. Pwede na ba ako maligo? Mamaya na lang, kakain muna tayo. Sabi niya at tumango ako at naghintay na lamang. Alam kong egg at hotdog lang lulutuin niya dahil na lang naman ang marunong siya eh. Ako na kaya magluluto? Pagkasabi ko. Ako na lang, magpahinga ka na dyan. Mamayang gabi na tayo maliligo. Tumango na lamang ako. Pinikit ko nga ang mga mata ko para matulog. Kaso hindi talaga ako makatulog kaya kinuha kong remote ng TV at tunood na lamang ng movie. Action ang pinapanood ko. May mga baril na at saka pagsabog. Kakain na, usal ni Logan. Lumingon ako sa kanya. Nakapeso na sa malit na lamesa ang pagkain niya kaya naglakad na ako papunta sa kanya. Nang makaupo ako ay agad akong kumain. Kailan tayo uuwi? Sambit ko. Kasi sa araw na sana ito, pupunta kami sa lugar kung saan nakatayo ang White Pearl Subdivision. Kaso nandito ako ngayon kasama ni Logan at nagsasaya. Biglang sumama ang mukha niya. Hindi na muna tayo uuwi. Dito muna tayo. Bakit? Bakit ba gusto mong umuwi? Bakit mahakipag-date ka dun sa lalaking yun? May galit sa tono ng pananalita niya. Ano naman ngayon? Di ba gusto mo makipag-divorce? Ikaw lang ang may gusto nun. Ikaw ang nagsabi nun. Galit niyang sabi. Ano? Pati ba naman dito mag-aaway tayo?
Naging mahinahon ang boses niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Tama nga naman siya. Kung nandito kami para mag-relax, relax na rin to. Dahil sa isang linggong akong walang tulog, kakahanap ang lupa. Okay. Mahina akong sabi at kumain na. Nakita kong tumango siya at ngumiti. Ilang minuto lang natapos din kaming kumain. Pumunta muna kami sa kama para manood ng movie hanggang sa nagdilim na ang labas ng bahay. Namangha ako dahil sa nakita. Mas maganda pala ako madilim dahil nagsisilbing ilaw ng paligid. Kahit ikitang fall sa labas ng bahay, dinig na dinig naman ng pagkaragasan ng tubig nito. Pwede na ba ako maligo? Tumango lamang siya kaya nasayahan naman akong tumakbo palabas ng bahay hanggang makarating ako sa falls. Agad kong hinubad ng suot kong damit ni Logan at syempre may suot akong bra at panty na umapak ako sa tubig sobrang lamig. Shit, ang lamig dito. Ang ganda pa. Mabilis akong lumungoy tungo sa gitna ng falls na makarating. Lumingon ako sa bahay at nakita kong hinubad na rin ni Logan ang damit niya at tumapit na sa akin. Ang lamig. Natatawa kong sabit, agad naman siyang lumapit. Niyakap ako sa likuran. Bigla ako napalingon sa kanya. Bago mo lang ba itong pinagawa? Sabi ko. Matagal na. Gano'ng katagal? Naging tayo na ba nung pinagawa mo to? Di naman naging tayo eh. Bigla tayo naging mag-asawa but no, hindi pa tayo nagpagawa. Kuna na to. 20 years old na ako na ipagawa ko to eh. Malaki rin ang gasas ko dito lang sa lupa na rin napilit kong bilhin ng lupa. Bakit? Nung una ayaw nilang ibenta sa akin ang lupa dahil mahalaga daw to. Pero nung nagkasakit ang anak nila, napilitan silang ibenta. Pero sabi ko rin naman pwede silang bumisita rito eh. Kaya ngayon yung dating bahay nila dito nandoon pa rin sila. Sila na yung ginawa kong taga-manage ng lugar. Sila naglilinis ng lugar, binabayaran ko rin sila. Minsan pupunta ako sa kanila para dalhan sila ng mga grocery. Malayo kasi ang bilihan dito eh. Eh di ikaw na mabait. Natawa naman siya at pinisil ang pisngi ko. Ang cute mo talaga. Sabi niya at napanunok ako at nagkatinginan kaming dalawa. Daan-daan niyang nilapit ang mukha niya sa akin kaya nagsalita ako. Bakit bigla tayo? Hindi ko natapos ang sasabihin nang bigla niya akong halikan. Dampi lang yun ang una pero hanggang sa naging mapusok na rin ang halik niya. Pinaharap niya ako sa kanya at tinawakan ang hita ko. Binalot niya ang hita ko sa bewang niya. Hindi napansin na naglalakad na pala siya habang halik-halik pa rin ako sa labi. Napapikit na lang ako dahil sa ginawa niya hanggang sa maramdaman kong nasa loob na pala kami ng bahay. Na maihiga niya ako sa kamay, doon niya ako na malayang nahalikan. Malakas ko pang hinampas ang balikat niya. Gago ka talaga. Sigaw ko at natawa lang siya at dahan-dahan nilabas. At talagang sinagad sa kanya na ito hanggang sa hindi ko na namalayan nakatulog na pala ako. Third person's POV. Kevin, I will ask you to do something. I promise I will pay you. Kevin looked behind him when someone said it was Oliver, his friend. What? He said. Gusto kong hanapin mong babaeng to, bro. Ginasgasan niya ang mamahaling kong sasakyan. Di mo lang ako binayaran? Inis itong sabi sa kanya at napatawa naman si Kevin nang wala sa oras. Bakit ka tumatawa? Please, bro. Hanapin mo. Magbabayad siya sa ginawa niya. Inis na dagdag pa nito at ipinakita ang mukha ng babae na nasa cellphone niya. Kinoto ni Kevin at tinignan. Oh, maganda siya. Sabi nito na nakangiti pa. Yeah. Maganda nga, ubod naman ng kasamaan, sabi ng kaibigan niya. What's this woman's name? He said. What the... Bro, huwag mong sabihing interesado ka sa babaeng yan. Malakas na dinuran ng kaibigan niyang picture at tatawa naman si Kevin. Okay, okay, money down. Agad sumeryoso ang binata kaya't napabuntong hininga muna ang kaibigan bago binawi ang cellphone niya. I'll just send you your money and you should show me that woman. Call me, okay? Okay, copy that. Okay, bye. Napailing na lang ang binata, tinignan ang picture ng babae na ngayon nasa cellphone na niya. This woman is beautiful even though her eyebrows meet looking at the camera. Its eyes are brown, its lips are red with a straight nose and beautiful eyelashes. And I immediately turned to the computer to find the woman. Ilang minuto din ang nakalipas na mahanap niyang babaeng nasa retrato. Napangiti siya na makitang nasa mall ito at di niya akalain na sarili niyang mall ito nakatambay. Sino bang di malalaman? Eh lahat na lang ata ng CCTV na hack niya na. Isa na rin to sa trabaho niya kapag wala siyang ginagawa. Nagkakapera din naman siya ng dahil lamang dito. Lahat ng mga kakilala niya at kaibigan sa kanya pumupunta. Kevin immediately stood up to go to the woman. Third person's POV. Inis na pumasok si Kat sa mall
Nasa parking lot pa lamang siya nang may marahas sa sasakyan na humarurot sa harapan niya kanina. Malapit siyang mabangga nito, kaya hindi niya napigil ang batuhin ng malaking bato ang sasakyan na mukhang mamahalin. Galit na galit sa kanyang may-ari nito. Gwapo nga sana, kaso masama ang ugali, kaya hindi na namin nagpatalon dalaga sa ginawang pagsigaw ng lalaki sa kanya kanina. Sinigawan din niya ito kaya natahimik ito, kaso kinuhaan siya ng litrato at pinagbantaan siyang ipapapulis. Sino bang tinatakot niya? Ako? Salubong ang kilay niyang pumasok sa isang boutique at dun pumili ng mga damit matapos niyang kumuha na isang black dress. Sinukat muna niya ito. Bagay na bagay sa'yo, iha. Napalingon siya sa likuran na may magsalita. Isang matandang babae na mukhang namimili din ng damit, ngunit ngumiti siya sa matanda. Salamat po. Bagay na bagay din po sa inyo ang red dress. Nagmumukha pa kayong bata ulit. Nakangiting sabi ni Kat sa matanda. Napangiti naman ang matanda. Talaga? Salamat naman at may bumagay din. Antagal ko na ditong pumipili ng damit eh. Wala naman bumubagay sa akin. Mabuti na lang nakita ko ng red dress na ito. Salamat talaga, sabi ng matanda sa kanya. Wala po yon. Sige po, bibilin ko na po ito. Nagugutom na rin po ako eh. Paalam niya sa matanda at tumango lamang ito bilang tugon. 1,250 ma'am. Ganun na ba kamahal ang isang dress? Natampal na lamang ni Kat sa noo at walang nagawa kundi ang bilhin dahil okay naman ang dress, maganda at bagay naman sa kanya. Thank you ma'am, come again ma'am, dagdag pa ng babae. Napairap na lamang siya. Buraot gago. Kunwari dito lamang ang kaibigan niya. Paniguradong marami siyang mabibili at mag-e-enjoy pa siyang gumala kasama ito. Kaso wala. Hindi niya alam kung nasan si Isabel. Ilang araw na itong hindi nagpakita, buti't nagpatuloy pa rin yung subdivision. Pumasok ang dalaga sa isang pizza house at doon nag-order. Kumain na lamang siya ng pizza kahit malungkot, ay pilit na ngumiti ang dalaga. Alone. Kat looked at the man who spoke. Napalingon mo ni si Kat at sigurado siyang kausap ng lalaki. Kaso mukhang siya nga dahil siya lang naman na nakaupo mag-isa sa malaki at mataas na sofa ng pizza house. Are you talking to me? Tanong niya sa lalaki. Bakit? May iba pa bang nakaupo dito? Piloso pong sabi ng lalaki. Doon naman kumunot ang noon niya. Wala akong balak makipag-usap sa hindi ko kilala, mister. Kaya umalis ka na. Pagtataray niya. Oh, yun ba? Sige. Pero may sasabihin lang sana ako sa'yo. Kailangan mong bayaran ng kotse ang ginasgasan mo kanina sa parking lot. Doon siya pagak na natawa. Talaga lang ha? Sinabi ba sa'yo ng hambog na lalaking yon kung gano'ng kapangit ang sasakyan niya? What the? Ako pa talaga magbabayad? Eh siya nga yung bigla-bigla nilang dumaraan sa harapan ko ah. Malapit na nga niya ako mabunggu eh. Inis na sigaw niya sa lalaking kaharap niya. Binigyan lang siya nito ng malamig at walang emosyong tingin. Ano? Ipapakulong mo ko? Sige, ipakulong mo ko. Wala akong pake. Hamon pa niya rito. Kailangan mong sumama sa akin, miss. Napatawa ulit siya dahil sa sinabi ng lalaki. Sumama? Ako? Sa'yo? Bakit? Sino ka ba? Eh dapat yung may-ari na sasakyan ang pinapunta mo dito para magtutuos kami. Naiinis na talaga siya sa lalaking ito. Sumama ka na lang, miss. Kung ayaw mo, tatawag ako ng polis para sila mismong hihila sa'yo palabas ng mall na to. Seryoso nitong sabi. Eh di ikaw sumama sa polis. Inis na lumabas si Kat sa pizza house. Kaso sinundan pa rin siya ng lalaki kaya't mabilis siyang tumakbo palayo. Hinahabol pa rin siya ng lalaki kaya't binilisan pa niyang lalo. Why is he running? What is he doing? Naiinis siya sa lalaking humahabol sa kanya. Di naman niya ito kilala na makalabas siya ng mall. Mabilis siyang pumara ng taxi. Mabuti na lang hindi siya naabutan ng lalaki. Bilib din siya sa sarili dahil sa mabilis siyang tumatakbo. Saktong 5 ng hapon, dumating si Kat sa bahay niya. Di na siya umaasang may tao sa bahay nila dahil lagi naman madaling araw umuwi ang magulang niya at pagkatapos umuwi babalik na naman sa trabaho. Siya na ang naawa sa magulang niya dahil sa puyeto lagi sa trabaho at di nakakatulog. Dahil sa busog naman ng dalaga, humiga na siya sa kama. Nakatingin sa kisame habang nag-iisip kung ano na naman ang gagawin niya bukas. Siguro dapat ko nang kausapin si Stanley. I'll tell him that I like him. Napapailing na lamang siya sa naisip. At dahil akin ka naman talaga at magkasama tayo sa isang linggong, napakarot ang nooko sa sinabi niya. Bangako ka sa akin. What? Inis kong sabi. Nangako ka sa akin, Isabel?
Ano? Tuparin mo yung pangako ko, Isabel. Mahina niyang usal habang yaka pa rin ako. Nakahiga kami ngayon sa kama. Eh ano nga yun? Promise me that you won't let that man touch you in any part of your body, hands, etc. Napatas ang kilay ko. Because if I see him touching you, hindi ako magkakamaling kunin lahat ng mga armas na nakita mo sa underground ko. And Isabel, I will not hesitate to kill a shit businessman. Yeah, alam ko businessman din ang isang yon dahil minsan ko na rin siya naging partner, but I can easily send him to shit. O tapos, tinaasan ko lang siya ng kilay. Yun na yun, Isabel. You're mine. Mine and mine. Walang pwedeng umangkin sa'yo kundi ako lamang. Ako lang, Isabel. Ako lang. What? Taka kong sabi nang bigla siyang lumingon sa akin at sinaman ako ng tingin. Sa dami na nasabi ko, yan lang ang sasabihin mo? O tapos, what the? Ginaya po nitong boses ko dahilan para matawa ko. Ano nakakatawa? Inis niyang sabi. Wala, natatawa lang ako. Bakit ba? Inirapan ko siya at namupo sa kama. Tiningnan ko siya habang siya na may nakahiga pa rin. Alam mo yung mga pinagsasabi mo, mawawala din yan. Di ba noon sobrang galit mo sa akin? Muntik mo na nga akong patayin eh. Tumawa ko. At pinakamalalapag, gusto mong tumunan ako sa building para mamatay na talaga. Tapos kakalabas ko na ng ospital, pinasok mo ako sa kulungan ng aso para dun parusahan. Di ka man lang naawa sa akin ng umulan. Sabi ko, napatayo siya at napayo ko habang lalaro nito ang kamay ko. Ngayon, anong masasabi mo? Ipaparamdam ko sa'yo ang mga nagawa mo. Okay, I'm sorry about that. Nakakainis ka kasi. Baka sa tono nito ang inis pero nanginginig. Eh bakit tumataas ang boses mo? Inis kong sabi. Napalingon siya sa akin. No, may naon lang yun. Talaga? Oo, talaga lang ha? Oo nga. Sigaw niya dahilan para mataas na naman ang kilay ko. Agad niyang tinakpan ang bibig at mahina itong tinampal. Bakit ang cute niyang tingnan? Bakit mo ako sinisigawan? Sigaw ko sa kanya, tal baka mataranta ito at lumuhod sa kama. Nabigla lang ako, I'm sorry. Patawarin mo na ako. Sige, ano naman gagawin mo para mapatawad kita? Taas kilay pang sabi ko. Kahit ano, kung ano pa ipagawa mo sa akin, susundin ko. Basta patawarin mo na ako. Hindi na mauulit yon. Nakangusong sabi dahilan para mapatigil ako at napatingin siya sa akin. Ano bang nangyari sa lalaking to? Akala ko ba napaka-animal ng lalaking to? Walang sinasanto, napaka-demonyo eh. Bakit nandito ka sa harap ko at nagmamakaawang patawarin ako? Sige, gagawin mo talagang gusto ko? Yes, para lang mapatawad mo ako. I'm really really sorry. Mahina niyang sabi. Talaga lang ha, gagawin mo. Pang-aasar ko pa sa kanya. Yes, promise. Mahina akong sabi pero mainis sa boses niya. Eh parang ayaw mo naman ata. Nagagalit eh. Hindi. Agad nabawi pa niya. Hindi ako galit. Tingnan mo nga nakangiti ako, di ba? Ngumiti ito na napakalawa kaya't napatawa na lamang din ako. Napatango ko at mahinang natawa sabay ngiti ng malawak. Ano kayong po pwedeng gawin dito sa isang to? Tumayo ako at umalis sa isang kama. Napalingon siya sa akin. Nagtataka akong tiringnan. Saan ka pupunta? Aalis ako. Maliligo ako. Kaya ikaw bumangon ka na dyan at tutuan mo ako ng adobo. Sabi ko at napanganga siya. Hindi ako marunong. Di ba minsan mo na rin akong nakitang magluto ng adobo? Napatango siya. Ganun lamang yun sundin mo yung ginagawa ko noon. Nakangiting sabi ko. Pagkatapos kong maligo, dapat nakahain na yung adobo sa mesa, okay? Ngumiti siya at pirit na tumayo. Ako naman ay naglakad papunta sa maliit na banyo. Nandito pa rin kami sa forest at habang nandito kami, pinapahirapan ko siya hanggang sa makauwi na kami doon sa malaki niyang bahay. Gusto ko na naman makahawak ng baril. Third person's POV. Na makita ni Logan si Isabel na umalis, agad siyang tumakbo sa maliit niyang kusina. Pilit niyang inaalala ang ginawang adobo ng kasintahan noon, kaya nang maalala niya ang unang hakbang kinuha agad niya ang putahin ng manok. Kumuha siya ng mga sangkap at kumuha ng materyales ng bagay tulad ng sandok at iba pang pangluto. Ano nga ulit yun? Inaalala na naman niya ang unang sangkap ng unahin sa pagluluto. Nang maalala niya, agad niyang nilagay ang kawali sa apoy para initin ito.
Na mag-init na ito, kinuha naman niya ang oil para ilagay. Kasunod, kinuha niya ang katawan ng manok na malinis na at agad na inilagay. Shit! Mabilis siyang napalayo sa kawali ng bigla, nagtalsikan ng oil dahil sa init ito at binigla niya ang paglalagay. Kumuha siya ng bagay na pantakip sa kamay niya para hindi siya masaktan at matalsikan at lumapit doon para haluin na nakalagay. Nang mahalo niya na ito ay parang wala na rin tumatalsik na mantika, agad na niyang kinuha ang sangkap, nalagay ito sa kawali at hinalo-halo, katulad ng ginawa ng kasinta niya noon na makitang lutong-luto ng putahe. Kinuha naman niyang ng vinegar at paminta. Matapos, sinintay niyang kumulo ang nilulutong adobo. Kinakabahan siya habang nakatingin sa niluluto para kasing mali ang adobo ang naluto niya. Dahil makita niyang adobo ang niluto ng kasinta niya noon, parang masarap tingnan at kulay brown pa pero sa kanya, parang wala nagbago. Kulay brown nga ito pero walang sabaw na nakikita. Naparunok siya. Nagtungo siya sa kawali ng maramdabang luto na mga ito. Pinatay niyang apoy at tinignan ang niluluto niya. Gusto niyang tikman ito, pero kinakabahan siya. Kaya ang nasa isip niya, si Isabel na lang ang titikim niya. Siya naman ang kakain. Naparunok siya. At tagtungo sa kama niya. Tinignan niya muna ang banyo at di pa rin nakakalabas ang kasintahan. Kaya malaya siyang humiga para matulog na lamang. Itutulog ko na lang ito para kapag natikman niya yon, hindi ako papagalitan kasi tulog na ako. Sa isip-isip niya. Matapos ako magligo, agad na akong lumabas ng banyo. Akma na sana akong maglalakad palabas sa makita ko si Logan. Nakahiga na nga ito sa kama. Tulog na bang isang to? Lumapit ako dito at tinignan. Mukhang tulog na nga. Humihilik na eh. Napapailing akong pumunta sa closet niya at kumuha ng damit doon. Matapos kong suotin ang sakit, naglakad na ako ng papunta sa kusina. Agad kong naamoy ang pagkain. Na makita ko nga ang kawali, ay agad kong binuksan ito. Napakunot ang noo ko dahil sa nakita. Ano pong lasing pagkain to? Nasabi ko sa bilingon kay Logan na bahagyang gumalaw. Agad kong kinuha ang ulam sa kawali at tikman ito. Ano? Inis akong lumingon kay Logan na sobrang pangit ng lasa ng luto niya. Ano bang tawag sa ulam na ito? Hindi ito adobo. Hindi. Hindi naman kasi siya mukhang adobo eh. Kasi yung itsura niya parang nilagyan lang ng suka. Agad ako naglakad patungo sa kama. Kung saan doon siya at nagtutulog-tulugan. Akala niya siguro hindi ko napansin. Mabilis kong kinuha ang unan at akma na ibabato sa kanya pero umilag siya. Aba! Gagong! Hoy! Sigaw ko at mabilis sinipang likuran niya para mahulog na ito sa kama. Ouch! Shit! Napaidaing siya sa sakit at mabilis na lumayo. What? Ang sakit nun ah! Inis niya pang sabi. Anong ikaw? Inis kong tinapon sa kanyang unan pero umilag ulit siya. Okay, I'm sorry. Hindi naman kasi ako marunong eh. Masarap ba? Takang sabi niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Tikman mo ako masarap. Sinubo ko sa kanya agad at napanga naman siya nang matikman niyang luto niya. Mabilis siyang tumakbo sa lababo para sumuka. Ano ngayon? Masarap, di ba? Asar ko pang sabi. God, what's that food? Sabi nito sabay inom ng tubig. Eh, ikaw naman na nagluto niyan. Kainin mo yan. Pag hindi mo yung naubos, hindi kita papatawarin. Inis kong sabi. Nagsasayang ka ng pagkain. Marami nagugutom na ibang tao, eh ikaw, nagsasayang ka lang. Akala mo mayaman. Sabi ko nga, mayaman ka. Sabay labas ng bahay. Pumunta ako sa falls. Doon tumamay muna na ilang minuto. Naramdaman ko rin sa likuran ko si Logan. Ano, naubos mo na ba? Na, hindi. Bakit? May ibang paraan pa naman, di ba? Ayokong tikman. Please, iba na lang ipagawa mo. Napataas ang kilay ko. Bakit ayaw mo? Ayaw mo bang patawarin kita? Agad siyang napalingon sa akin. Hindi naman sa ganon. Eh kasi, ubusin mo yon. Agad ko siyang inilat pumasok na kami sa loob ng bahay. Pag hindi mo naubos yan, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko at agad naman niyang tinignan na nakahain na ulam at napalunok pa siya bago ito tinikman ulit. Nasiyah naman ako na magana siyang kumain habang mukha nito'y pasama-sama. Kainin mo, ubusin mo yan. Napabuntuhan niya naman siya at patuloy na sa pagsubo.
Natawa ako ng bahagya, pero hindi ko yun pinakita sa kanya. Hanggang sa naubos niya ng ulam, agad siyang uminom ng tubig at hinihingal na tumingin sa akin. Good job! Naubos mo! Ang galing mo! Sabi ko, sabay palakpak. Inirapan niya ako tagtungo sa kama. Napalingon ako sa kanya. Sinundan ko siya ng tingin. Tiningnan ko pa kung ano ba ang ginagawa niya. Kinuha niya ang una na nasa sahig at tumingin sa akin. Ngumiti naman ako at napapailing siyang sumama sa kama at nakahiga. Hoy, huwag kang humiga. Kakainin mo lang. Sita ko dito pero ayaw makinig. Bakala ka na nga dyan. Inis ko pang sabi, sabay lakad papunta sa pintuan at lumabas. Orte naman nun. Pinapaubos ko na naman yung niluto niya. Kinuha ko ng cellphone ko at nagmuni-muni na lang sa labas. Hindi ko na lang iisipin yung isa dito. Ako magpa-focus sa view. Ang ganda eh. Pumunta ako sa likuran ng bahay. May ilang bulaklak anong doon kaya tagtungo ako para kunan ng litrato. Nagtatampo siya. Eh di ba alas siya sa buhay niya? Napailing na lang akong nagtungo sa bulaklak at tilingnan ito. Nag-enjoy naman ako kaya nung nabadrip ako, bumalik ako sa harapan ng bahay. Tumambay muna ako sa falls at nagpatugtog ng musika. Honey, why you're calling me so late? It's kinda hard to talk right now. Honey, why you're crying? Is everything okay? I gotta whisper cause I can't be too loud. Humiga ako sa buhangin, tumingin sa mga puno. Well, my girl's in the next room. Sometimes I wish he was you. I guess we never really moved on. It's really good to hear your voice saying my name. Pumikit ako, tiramdamang agos ang tubig kasabay ng musika. It sounds so sweet. Coming from the lips of an angel, hearing those words, it makes me weak. And I never want to say goodbye. But girl, you make it hard to be faithful with the lips of an angel. Nagulat na lang ako na biglang pumasok sa isip ko ang mukha ng lalaking si Logan. Hindi naman related yung kanta sa mukha niya, pero bakit mukha niya nakikita ko? It's funny that you're calling me tonight. And yes, I've dreamt of you too. And does he know you're talking to me? Will it start a fight? No, I don't think she has a clue. Napabuntong hininga ako at dumilat kunot ang noo ko at napailing. Well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really moved on. And it sounds too sweet coming from the lips of an angel. It's really good to hear your voice saying my name. Hearing those words, it makes me weak. And I never want to say goodbye. But girl, you make it hard to be faithful with the lips of an angel. Napalingon ako sa bahay. Di pa rin nakakalabas ang isang yon. Siguro nagtampo nga talaga yon. Matapos nun, tumayo na ako at kinuha ang cellphone ko. Honey, why you're calling me so late? Napabuntong huninga ulit ako bago naglakad papasok ng bahay na makapasok na ako at tinignan ko si Logan na kahiga ito at tulog na tulog. Ano? Ano naman ang nangyari sa isang to? Taka kong usan lumapit ako sa kanya ay nakaramdam ako ng init. Anong ang init? May lagnat ba siya? Ngayon, nagsisinaho kung bakit pinakain ko pa siya ng adobong niluto niya kanina. Sino ba namang hindi magsisisi? Eh ako rin lang naman na nagbantay sa isang to. May sakit na nga. Suka pa ng suka tapos nilalamig. Ano ba ang uwi ng katawan niya ha? Tinaguri ang mafia boss tapos ganito? Usal ko na makita ang nanginginig na naman ito. Ano ba kasing kinain? Natiginan ako sa pagsasalita na ma-realize niya yung adobo nga pala. Napahilot na lang ako sa nootering na nasa harap. Hawa ko ngayon ang mainit na bimpo. It's cold. Usal nito habang nanginginig. Ang init kaya? Inis kong sabi, sabay lagay na naman na mainit na bimpo sa noon niya. Hoy, wag kang ang OA dyan. Pero nakonsensya din ako dahil sa ginawa kanina. Hays, ano ba namang buhay to? Ni isa walang gamot dito eh. Nasa kalagitan pa naman kami ng gubad. Agad akong pumesa sa kama at humiga. Halika dito. Mahina akong usal at nakita ko nanginginig pa rin siya. Nalamingon sa akin at nagtaka. Bagsak ang mga mata nito at ang bibig ay putlang-putla. Anong, hoy, tumayo ka dyan. Baka masukahan mo yung kama. Inis kong sigaw at sa kanya mabilis na tumayo at nagtungo sa banyo at doon sumuka ng sumuka. Ano ba namang buhay to? Inis kong sinabunutan ang buhok ko at mabilis sumunod kay Logan sa banyo. Agad kong hinagon ng likuran niya habang siya naman ay sumusuka. Na matapos siyang sumuka, bagsak ang katawan niyang humiga sa kama. Wala na tayong choice, Leona, kundi ang tabihan ng isang to. Napabuntong hininga muna ako bago tumabes sa kanya ng tulog. Akin na! Kinuha niyang kamay ko at pinulupot to sa bewang ko. Nakita ko nagulat siya kaya hindi ko pinansin yon. Yakapin mo ko para makakuha ka ng init sa katawan ko.
Agad naman niyang ginalaw ang kamay niya at yumakap sa akin. Pero nagulat ako na sinubsob nito ang mukha sa dibdib ko. Abat! Hindi siya nagsalita pero gumalaw siya at mas dininan pa niya yung mukha niya sa dibdib ko. Gago talaga! Napapainig akong kinuha ang kumot at binalot yun sa sarili naming dalawa. Hindi ako makagalaw dahil sa pagkakayakap niya kaya ang ginawa ko na lamang, pumikit ako at matutulog. Maako na gising para puntahan ng pagkain si Logan. Nilalamig pa rin siya hanggang ngayon. Kanina nga madaling araw, suka na naman kaya lagi itong dilat ang mata para bantayan na lamang siya. Bakit ko nga ba ginagawa to? Ako ba talaga may kasalanan? Siya naman nagluto na sarili niyang pagkain eh. Agad kong kinuha ang mainit na sabaw at inihain sa table. Lumingon ako sa kama at tulog na tulog pa rin siya. 7 a.m. na at sobrang init na ng araw sa labas. Agad ako nagtungo sa kama at tinignan ang may sakit. Logan, bulong ko dito. Kumain ka muna, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Hindi siya nagsalita pero gumalaw siya. Inayos niya nga lang yung kumot. Kakain na, pag-uulit ko. Wala akong gana, nanginig niyang usal. Napabuntong hininga naman ako. Wala daw gana, kung buhusan ko kaya siya na mainit tubig para mawala na yung pagkalamig niya. Dahil sa inis, pumunta ako sa table, bahala siya. Kung ayaw niyang kumain, hindi ako nalang kakain. Magana akong kumakain habang nakatingin sa kama. Kanina pa tong hindi mapakali kung makagalaw. Kailangan ko na ba siyang dalhin sa ospital? Napabuntong hininga muna ako bago tumayo. Sa ganitong pangyayari, pag ganito ako pinababayaan ko lang pag nakikita ko siyang ganyan na hindi mapakali? Ganun ba kalasan yung pagkaing niluto niya? Tumayo ako para lapitan siya. Kaya mo bang sarili mo? Gusto mo bang umuwi tayo? Tanong dito. Di niya ako nilingon pero yung ulo niya umiling. Gusto mo bang mamatay? Natigil ang pagsalita ka na may marinig akong ingay. Nagagaling sa labas yon. Teka, dito ka lang. Pagsabi ko at agad ako nagtungo sa pintuan para silipin ko sinong dumating. Ano ba naman? Mag-ingat ka naman anak. Sorry po, Nay. Ay, nako. Nay, gusto ko pong... Nay, may tao, Nay. Napalingon sila sa akin at nagtataka. Sino po kayo? Bakit nandito po kayo sa... Hindi ko natapos ang sasabihin nang bigla magsalita ang babae. Teka, ikaw yung asawa ni Mr. Red Dragon, di ba? Yung nasa TV? Napalunok ako. Pati ba naman yun na balita? Oo. Butit na kadalaw ka. Teka, sino bang kasama mo? Nandyan ba si Mr. Red Dragon? Actually, nandito naman siya pero nilalagnat siya eh. Pagsabi ko habang nakayo ko. Ano nangyari? Tanong ng babae. Ewan, bigla kasing nilamig eh. Aba, iha, halika't pupuntahan natin. Agad kong binigyan ang daan ng ginang. Pumasok sa loob yung babae naman kasama ay anak niya at pumasok na rin at ako na may pumasok din. Ano bang nangyari? Bakit siya nilalamig? Kumain lang siya nung niluluto niya, sabi ko. Kumain? Bakit nagkakaganito? Wala sa tamang lasa eh, kaya ganyan, sabi ko. Ganon? Anak, kuhaan mo nga ako ng daan ng muwabas? Napataas ang kilay ko. Muwabas? Pati ba mga puno, ibang pangalan? Sige po, Nay, sabi ng babae na nasa 15 na taong gulang. Ikaw naman, iha, marunong ka ba mag-init ng tubig? Opo. Mag-init ka ng tubig, tas pag dumating ng anak ko, ibigay niyo kagad sa akin. Tumango lang ako at naglakad puntang kusina para mag-init ang tubig. Talaga bang gagawin ko to? Grabe, noon nga nung nagkasakit ako, pinabayaan ko lang gumaling dahil gagagaling din naman talaga kalaunan eh. Pero itong isang to, nag-umaga na lang, di pa rin magaling? Someone's point of view. Nakatingin lang ako sa babaeng katabi ni nanay. Pakiramdam ko ang cool niya sa itsura niya kasi ang astig niyang tingnan. Nakakunot ang noon niya habang nakatingin kay Kuya Logan. Nanay, sino po ba yung babae? Bulong ko kay nanay na makarating siya sa tabi ko. Asawa siya ni Mr. Red Dragon, pagsabi ni nanay. Asawa? Ibig sabihin may asawa na nga si Kuya Logan. Nanay, ang ganda niya, usal ko. Oo nga anak, nakita ko rin yun pero maiba sa kanya eh. Parang ang sama niya makatingin kay Mr. Red Dragon. Ramdam mo rin, Nay? Tingnan mo naman, nakakunot ang noon niya habang nakatingin kay Kuya Logan na nakahiga. Pagturo ko at natawa naman si nanay at iniwan ako at pumunta siya sa kusina. Napalingon naman ako sa gawin nila Kuya Logan. Nakita ko nakatingin sa akin yung asawa niya, kaya kinabahan ako. Psst! Bata! Alika nga dito! Pagtawag niya sa akin. Ano po yon, ate? Usal ko. Pakiabot nga yung panyo. Agad kong kinuha yung panyong itinuro niya. Ito po, ate. Salamat. Nga pala, anong pangalan mo? Diana po. Yana na lang po.
Ah, ganun? Sige, Yana. Tumungo ako at bumalik sa pagkakaupo. Nakita ko naman pero nasa ni ate ang noo ni kuya. Napangiti ako. Napakasweet niya pala kahit masungit yung boses niya. Nakita ko naman kinuha niya ang cellphone niya at may tinawagan. Kath, I wanted to update on the subdivision, sabi niya. Catherine's point of view. Good morning, Miss Teves. Good morning, ma'am. Good morning, boss. Good morning, ma'am. Bati sa akin ng mga empleyado ko at agad akong pumasok sa opisina. Humarap naman sa akin ang sekretary ko. Boss, you have a meeting at 1 p.m. with Mr. Santiago and later at 3 p.m. you should see Mr. Kevin, sabi ng sekretary ko. Sino naman yung Kevin? Hindi ko po alam, ma'am eh, pero ang sabi magkikita daw po kayo at 3 p.m. sa Vanis Restaurant. Napataas ang kilay ko. Cancel that one. Hindi ko kilalang isang yan at wala akong panahon para sa mga... Pero ma'am, ang sabi po isa raw po siyang businessman at tutulungan po kayo para sa ginagawa ninyong project. Get out now, Eileen. Yes, boss. Mabilis naman siyang umalis. Pagkaalis niya, tumunog naman ang cellphone ko. Calling Isabel. Hey girl, nasan ka na ba? Ang... Kath, I want an update on the subdivision. Okay lang naman. Pupunta din ako doon pero grabe. Dapat talaga nandito ka eh. Para matulungan mo ko. Nasan ka ba, girl? Forest. Forest, anong ginagawa mo dyan? Uwad Logan. Hindi ko alam ba't niya ako dinala dito pero ikaw na munang bahala. Matatagalan pa ata ako dito eh. Uy, huwag mong sabihin nag-honeymoon kayo dyan. Natigil naman na nasa kabilang linya. Yay, kadiri, sabi ko. Toot, toot, toot. Napatay na lang ako sa cellphone ko at napailing. E di wow, nag-honeymoon. Akma sana akong babasahin ang may naglagay ng papeles nang biglang tumunog ang cellphone ko. At sino naman kaya ito? At 3 p.m. on Vanis Restaurant, see you. Sino ka ba? Inis kong sigaw dahil para mapatigil ito. It's a secret. Secret mo mukha mo? Sabay patay ng linya at agad ako nag-focus sa binabasa. Sino ba siya para utusan ako? Isabel's POV. Natapos kong tawagan si Kat, agad akong tumingin kay Logan na nakaupo na sa kama habang kumakain. Ayos na bang pakiramdam mo, iho? Sabi naman ng babae, siya nga pala yung kinakwento ni Logan sa akin na may-ari ng lupang binilhan niya. Tumingin sa akin si Logan at umiwas ka agad. Pataas ang kilay ko. Ayos na po, manang. Salamat po. Masigla niyang sabi. Ayos na nga siya. Isang sampal lamang sa pisngi. Sasampalin ko kaya siya maya-maya pag nakaalis na ang dalawang to. Mabuti naman, iho. Ano ba kasing nangyari at nagkasakit ka? Tumingin sa akin si Logan at binawi rin kalaunan at tumingin sa babae. Wala po, manang. Okay na po ako. Nagkaroon lang po ng problema. Ewan ko sa yung bata ka. O siya, sige. Uuwi na rin po kami bukas. Bakit ang bait ng mokong na to? O sige, mag-iingat kayo. Sige po, ingat po kayo pag-uwi. Tumango lang ang babae at inaya na nga ang anak nito. Iha, uuwi na kami. Kailan pa kasing uminom ng gamot itong anak ko eh. Sige po, ingat po kayo. Ate, uwi na po kami. Sige, Yana, ingat. Kayo rin po. Magaling ka, iho. Opo, si Logan. Ako na pong bahala sa kanya. Sige, iha. Psh! Dinig kong usa ni Logan kaya't napalingon ako sa kanya. Hindi siya nakatingin sa akin na tumigan ito sa kama. Na makaalis ang dalawa at agad kong isinara ang pintuan. Hoy lalaki, bakit pa ganyan ang tingin mo sa akin? Inaano ba kita? Inis kong bulyaw sa kanya. Pero wala akong sagot na narinig. Hoy, kinakausap kita. Natigil ako nang bigla siyang tumayo at inis na pumasok sa banyo. Blog? Abat! Napahiyaw ako dahil sa gulat. Ano siya na ngayon magagalit sa akin? Aba, ay gago pala siya eh. Akma ko na sanang kakatokin ng banyo nang lumabas ito at walang tingin-tingin nilampasan ako at tagtungo sa labas. Napatawa na lamang ako at napailing. Ano ba ang meron sa lalaking yon? Ilang araw na ba? Ilang araw na nga kami nakauwi dito sa bahay pero ni hindi man lang kumibong kasama ko. Alam ko galit siya sa akin dahil nung nakaraang araw, ang tagal na nun. Tapos ngayon may isang linggo na rin, di pa rin ako pinapansin. Lagi siyang umaalis sa bahay. Maaga siyang pumapasok sa trabaho, madaling araw naman umuwi. Ano ba? Kakaiba na yung kinikilos niya. At isa pa, hindi ako sanay na hindi ko siya kaaway palagi. Kaya ako to, nakatingin sa kanya. Habang kumakain, syempre yung maid na nagluto. Hindi ako, dahil ayaw raw niyang tikman ang luto ko. Bumalik na naman sa alaala ko.
Ang nangyari na ayaw niyang tikman ang niluto ko para sana sa kanya. Flashback. Kahapon lang na kami naka-uwi dito sa bahay ni Logan. Gusto ko na nga sanang punta ng subdivision kung okay lang ba. Kaso mukhang kailan lang talaga ako mananatili dahil ayaw pa rin akong kausapin itong lalaking ito. Ma'am, ano pong lulutuin ninyo? Takang tanong ng maid. Tinaasan ko lang siya ng kilay kaya hindi na siya nagtanong pa. Inumpasan ko na magluto. Gumising ako ng 4 a.m. para talaga magluto kasi 6 a.m. pa lang aalis na si Logan. Todo effort pa ako dito ha. Nang matapos kong lutuin ang adobo at kinataan, inianda ako na agad ito kanina. Kasi tinignan ko muna si Logan sa kwarto niya kung tulog ba ito o gising na. Pumasok ako doon sa maliit na pintuan, kadugtong ng kwarto niya. Nakita ko naman siyang nakaupo sa kama niya at malalim pang iniisip. Ilang sandali pa ay nakarinig na ako na yabag ng paa pababa ng hagdan. Nagmamadali ako nagtungo ng sala at tumigil din. Hindi ako nagpahalata, tinintay ko siya. Nang magtamang paningin namin, umiwas ka agad siya. Ano yung problema ng isang to? Sisigawan ko na sana siya. Nang may naalala ko, mga pagkain pala ako niluto para sa kanya. Hoy lalaki, kumain ka muna bago ka umalis. Pagsabi ko sa kanya, nakita ko, napasimangot siya tumingin sa akin pero binawi din. Psh! Usal niya sabay alis. I am not hungry. You can eat your own food. At wala na akong balak kainin pa yung luto mo. Nainis ako sa sinabi niya. Pero bumagsak ang balikat ko dahil nakaalis na siya. Kung ayaw niya, edi ayaw. Pipilitin ko ba siya kung gusto niya talagang mamatay? Inis akong pumunta sa kusina. Ma'am, kain. Itapon mong lahat yan. Wala akong gana. Inis kong sabi sabay alis. End of flashback. Napabuntuhin nga ako at akma na sanang iinom nang biglang tumunog ang cellphone ko. Stanley calling. Yes? Bad trip na sabi ko. Oh, anyari? Wala naman. Ano, ba't napatawag ka? Tumingin ako sa direksyon ni Logan pero itong walay kibo na kumakain. I'm asking for subdivision kung pupunta ka ba mamaya? Sabi nito. Yeah, sundain mo na lang ako dito sa bahay. Pagkasabi ko noon ay napatingin sa akin si Logan pero hindi ko siya tinignan. Nakatingin ako sa pagkain. Yes, sure. Anong oras? After 10 minutes. Okay, copy that. Wait. Yes? Yung pustahan nating date natin, ha? Mamaya na lang. Date? Napalingon ulit si Logan sa akin pero hindi ko na pinansin. Yes, yung sa anniversary party yung pustahan? Oh, sabi ko nga. Sige, kita na lang tayo mamaya sa date natin. Diniin ko pa talaga ang date natin para marinig ni Logan. Matapos ang tawag, tumayo na ako pero pagtayo ko, inunahan na ako ni Logan. Tumayo din nga siya at padabog na umalis. Problema na naman nun. Minsan napapansin ko'y para may reglang isang yun ha. Taas kili ako nagtungo sa kwarto para magbihes. Paglabas ko pa lang ng gate, nakita ko ng kotse ni Stanley. Hi, pretty lady. Masayang bati sa akin ni Stanley. Ngumiti na lang ako sa kanya. Let's go. Inalalayan ako ni Stanley makapasok sa passenger seat hanggang sa makapasok ako ng paglingon ko sa bintana ng kwarto ni Logan. Nagulat ako na makita siya doon. Masama ito nakatingin sa akin na para bang kakainin ako ng buhay. Pumasok na si Stanley sa kotse niya at sinimulan na nitong paandarin hanggang sa makalis na nga kami. Logan's point of view. Napakayom ang kamao ko na makita ko si Isabel kasamang lalaking yon. I want to kill that bastard. Sinabihan ko na si Isabel huwag siyang sasama sa lalaking yon kung ayaw niyang patayin ko yan. Agad kong kinong cellphone ko at tinawagan si Hector. Yes, boss? Stanley Solis. Bring that man to me. Mabilis kong utos. Yes, boss. Hanggang sa may baba ko ng cellphone. Ilang minuto ako nakatayo sa bintana hanggang sa mawala na sa paningin kong kotseng sinasakay ni Isabel. Magsisisi ka kung sinong kinalaman mo, Stanley Solis? Na makalabas ako sa kwarto, agad ako nagpunta sa dining room. Where's the food? Agad na sabi ko na makitang wala ni isang pagkain sa table. Po? I said, where is the food? Sigaw ko. Sir, ipinatapon na po. Lahat ni Ma'am Isabel ang sabi po, wala na raw po siyang gana. Kinakabahan pa nitong sabi. I need that food. Napasabunod na lang ako sa buhok at padabog ng umalis. Talagang sinasagad na niyang pasensya ko. Pero bigla ko rin naalala, hindi ko pagkibo sa kanya na ilang araw. Nag-e-enjoy ako sa panahon na yon dahil talagang ginugulo niya ako para mapansin ko lamang siya. Pero ngayon sumama na siya sa lalaking iyon. At ano raw? Date? Tingnan natin kung matutuloy pa ang date ninyo.
Agad kong kinuha ang cellphone ko nang tumunog ito. Yes? Boss, nakuha na namin pero... Pero? Pero marami po sa kasama ko ang may sugat. Napakalakas palang sumuntok ni Ma'am Isabel. Napataas ang kilay ko. Si Isabel, malakas sumuntok? Yan din ang pinagtataka ko eh. Kilalang kilala ko si Isabel mula bata pa lang siya. Mahina, makulit, lahat ng gusto masusunod. Pero nagbagong lahat na magtangka siya magpakamatay. Nainis pa ako ng time na yun sa kanya eh, kaya pinarusahan ko siya at nagdusa. Pero hindi ko alam ang laki pala ng pinagbago niya. Sinisigawan niya ako at lumalaban na siya sa akin. Nainis ako ng time na yun sa kanya pero nagawa ko lang ay ang magbait-baitan. Gusto ko pa rin makuha ang beses nila. Alam ko na bibigay din sa kanya ang business ng ama nito. Kaya't masasolo ko na kapag nakuha ko na ang yaman ng pamilya nila. Pwede ko na silang isa-isahin, papatayin. Napangiti lamang ako sa naisip. At buta na lang talaga'y magaling akong magbait-baitan. Napapalapit na rin sa akin si Isabel kaya't madali ko na siyang pababagsakin. Isabel's POV. What the shit? Sigaw ko na makitang humarang sa dinaraanan namin ni Stanley. Dito ka lang, kakausapin ko lang. Sabi niya at bumaba si Stanley at nagtungo sa van ko sa nakaharang ito sa harap namin. Na makita kong bumukas, nagulat akong bigla, nambuksan ang pintuan at patakbong hinablot si Stanley. Kaso biglang lumabas ang tatlong lalaki. Huwag ka na makialam, miss, kung ayaw mong... Mabilis kong siluntok sa mukha ang lalaki. Ang daldal mo! Sigaw ko at mabilis sinipa siya sa paa. Napalod siya sa harapan ko. Lumipat ang isang lalaki, tahawakan sana ako sa braso. Kaya lang bigla kong tinaas ang paa ko para sipain siya sa mukha. Ah! Napasigaw si Stanley na sapakin siya ng lalaki at piliting makasakay sa van hanggang sa makasakay na sila dito. Napatali pa ako nang bigla na lang akong itulak nito at sinipa ko kaya't naupo ako sa sahig. Inis kong tinignan sila pero napakalayo na sila. Nainis ako at agad nang pumunta sa kotse pero buwisit. Sigaw ko dahil nakalak ito at ang susi ay nasa loob. Napahinga ako ng malalim habang nakatingin sa papalayong van. Agad ko pang tinawagan ang number ni Kat pero busy to kaya tag-umpisa na lang akong maglakad. Sino naman kaya ama ngayon? Na makita ko may taxi nang paparating, agad akong pinara ito at sumakay ako at agad nagpahatid sa company ni Kat. Kat! Sigaw ko sa labas ng office niya. Ma'am, wala po si Miss Kat. Nasa meeting po siya. Anong oras matatapos yung meeting? Kakasimula pa lang po, ma'am eh. Baka mamayang 11 a.m. pa po. Napatango na lamang ako at umalis sa company niya. Agad kong tinawagan ang cellphone ni Stanley, pero ring lang ito ng ring. Alam kong dala niya iyon na makuha siya ng mga lalaki. Kainis! Sigaw ko. Third person's POV. Inis na pumasok si Logan sa kwarto kung saan nakakulong ang lalaking kasama ng asawa niya. Hindi niya alam kung bakit siya nagagalit tuwing makikita niyang asawa niya kapag may kasama ito na pumatay ng tao dahil sa inis. Wala rin sa plano niyang makialam sa buhay ni Isabel. May nagugustuhan man ito'y wala siyang pake dahil ang gusto niya lamang imakuha ang yaman nito. Makuha niya ang lahat ng meron sa babae. Pero eto siya ngayon. Nakaharap sa pintuan ng kwarto kung saan nasa loob ang lalaking gustong umakit sa asawa niya. Date ha? Nasa isip ni Logan, mabilis niyang binuksan ang pintuan. Boss, tulog pa ang gago. Sabi ng isa niyang tauhan. Gisingin ninyo. Galit niyang sabi. Agad naman niyang binuhusan na malamig na tubig si Stanley na walang malay. Na magising ito'y walang pasabing sinuntok agad siya ni Logan dahilan para matumbas siya sa kinaupuan nito at nakatali ang kamay niya. Shit! Usal ni Stanley. Shit talaga. Di ba binalaan na kitang huwag kang lalapit sa asawa ko? Pero nung ginawa mo, lumapit ka. Kaya ngayon ibibigay ko ng gusto mo. Galit na usal ni Logan habang nakatingin kay Stanley. Napatingin sa kanya si Stanley. At ngumiti, hindi ko naman alam ang susunod ng asawa mo sa akin eh. Baka hindi ka na niya mahal. Nainis si Logan sa sinabi ni Stanley kaya agad niya itong sinapak ulit. Napaupo si Stanley at tawang-tawa habang inaasal si Logan. Alam mo bang sinabi sa akin na magsasama na kami? Napaka! Nandilim ang paningin ni Logan at mabilis kinasa ang baril at ipinutok ito sa paa ni Stanley. Shit! Sigaw ni Logan. Tumawa lang si Stanley na parang demonyo. Hindi ko naman alam na kakagat ang asawa mo sa pain na gusto ko. Nagtaka si Logan. Mabilis tumingin sa lalaking binaril niya. Na makita niya.
Itong tumayo at pinagpag ang damit itong basana. Hawakan ninyo siya, sabi ni Sally sa mga tauhan ni Logan. Mabilis na hinawakan nila ang kamay ni Logan. Shit! Ano to? Bitiwan niyo ako, sigaw ni Logan. Ikaw rin naturingan kang mafia boss, pero bobo ka. Hindi mo mapansin na hindi mo tauhan ang mga yan. Pasensya na, ganito lang ako eh. Napakagaling, sabi ni Stanley. At kinuha ang baril na hawak ni Logan. Saan kayang parte ng katawan ang gusto mong madurog? Sabi nito sabay turo ng baril sa parte ng katawan niya. Hindi ko na muna gagawin yon. Masayang sabi pa nito. Siguro, asawa mo muna dudurugin ko bago ikaw. Gusto ko kasi makita mo ako kung paano mo kolokohin ang asawa mo. Sa tingin mo, papatol kaya siya sa akin? Napapaisip pa ito sabay tawa. Kung bigyan ko kaya siya ng anak, tapos sabay silang mamatay, wala naman akong pakialam kung mabuntis ko siya eh. Tumawa pa siya na parang demonyo. Nainis si Logan dahil sa mga sinabi ng kaharap niya. Huwag mong gagawin sa asawa ko yan. Huwag mo siyang idadamay. Sigaw niya at di ko alam kung bakit siyang lumabas sa bibig niya. Pero alam niyang gagawin ng lalaking nasa harap niya ang gusto nito. Diba? Gusto mo naman siyang mamatay? E di ako nang papatay sa kanya para naman di na siya magduda. Sabi nito sabay kuha na isang bagay at isunot ito sa mukha niya. Isang maskara. Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo? Pangasar pa nito kay Logan. Itali niyo na yan. Sigaw niya sa mga tauhan at itinali si Logan sa upuan kung saan nakaupo si Stanley. Oh, nakalimutan ko. May live show kang makikita mamaya. Me and your wife. Sabi nito sabay alis. Huwag mo siyang idadamay dito. Sigaw ni Logan. Tumawa lang ang lalaki at nagsimulang lumabas hanggang sa sumara na ang pintuan. No! No! Shit! My wife! Isabel's POV. Nang malaman ko kung nasa na si Stanley, agad akong pumunta. Sobra talaga ang pag-aalala ko na makuha siya ng mga masasamang tao. Napailing na lamang ako at agad nagtungo sa malapit na ospital kung saan niya sinabi sa akin kanina sa call. Buti rin lang nakitaka siya dalang kwento niya, nakalabas siya sa van at nagpagulong-gulong sa daan, kaya't nagalusan siya at pumunta sa ospital. May tumulong daw sa kanya pagpunta doon. Are you okay? Sinaktan ka ba nila? Nakilala mo ba sila? Sunod-sunod pang tanong ko. No, pero nakatakas ako. Buti rin lang traffic sa daan kaya mabilis ako nakalabas. Pagkwento niya at nakahinga naman ako ng maluwag. Buti naman, sabi ko. Konting galos lang naman to, huwag ka na mag-alala dyan. Nakangiting sabi niya. Shut up! Paano ko hindi mag-aalala ay nakidnap ka lang naman sa harap ko? Inis kong sabi. Nag-arala ka? Of course! Oh! Naputo lang sasabihin ni Stanley na biglang tumigil ang nasa likuran namin. Oh my God! Ano nangyari sa'yo, Stanley? Catherine's POV. Mabilis ako nagpunta sa ospital na mabalitaan ko ang nangyari kay Stanley. Sobrang kaba ko dahil nabalitaan ko yun mismo sa bodyguard niya na nakasalubong ko kasi ito kanina noong padaan na ako sa coffee shop. Nang marating kong ospital, agad akong pumasok. Nakita ko naman agad sa entrance pa lamang si Stanley. Oh my God! Ano nangyari sa'yo, Stanley? Sabi ko. Napalingon naman ako sa katabi niyang si Isabel. Akala ko nandun siya sa subdivision na pinapatayo namin. Bakit siya nandito? At kasama pa si Stanley. Isabel? Yes, bakit ka nandito? Of course, pinuntahan ko si Stanley. Napalingon ako kay Stanley na kunot ang noo. Hey kayong dalawa, alalayan niyo ako, gusto ko na magpahinga, sabi niya. Mabilis akong pumunta kay Stanley pero nagulat ako nung kay Isabel siya humawak. Napatanga na lamang ako habang nakatingin sa kanilang dalawa. Kat, kunin mo kayong cellphone ko? Napalingon ako kay Stanley na magsalita ito at turo niya ngayon ang katabi kong kama. Nandodoon ang cellphone niya, kaya mabilis akong tumango at kinuha ito. Nakasunod lang ako sa dalawang papalayo sa akin. Why am I hurt like this? Third person's POV. Nakatali pa rin ang mga kamay ng lalaki sa upuan ninyo. Kanina pang sumasakit ang kamay niya dahil sa pagkakatali, pero napangiti din siya sa natanggal na ito. Walang nakabantay na tauhan sa loob ng silid kaya pasimple niyang kinuha ang tali. Tawayo siya at naglakad papunta sa pinto. Kinuha niya muna isang kahoy at tinawakan ang doorknob. Tahan-dahan niya itong binuksan at nakitang natutulog ang bantay sa labas. Napangiti siya dahil sa katangahan ng mga tauhan ni Stanley. Mabilis niyang ipinalo sa ulong hawak niyang kahoy sa bantay na natutulog. Mabilis niyang kinuha ang baril nito at tumakas at may nakita pa siyang mga bantay sa labas. Hey!
Tinapik niya ang balikat ng lalaking nakatalikod ng akma itong lilingon sa kanya. Mabilis niyang pinalo to sa ulo gamit ang barel. Nang wala na siya makitang bantay, agad niyang kinuha ang kotseng nakaparada sa labas. Kailangan niyang mahanap si Isabel dahil alam niyang mapapahamak ito. Pero nagtaka siya sa sarili kung bakit labis ang pag-aalan niya sa babae. Gusto na itong mamatay, pero eto siya ngayon. Galit na galit at gusto pang mahanap ang asawa niya. I will kill you, bastard. Isabel's POV. You sure hindi na kita iahatid? Yes, I'm okay, Stanley. Kaya ko ng sarili ko. Nagtataka ako kung bakit gusto niya pa akong ihatid. Nakita ko naman sa kalagay niyang hirap na siya. Baka kasi balikan... Stanley, I'm okay. Sabi ko, tinapik ang balikat niya. Ingat ka. Sige na, mauna ka na. Pagtataboy ko pa sa kanya. Nagdadalawang isip pa ito pero umalis na rin. Sino naman kayang nag-utos sa pakidnapin siya? What if it's Logan? Bigla ko naalala ang habirin ito sa akin. Flashback. Promise me that you won't let that man touch you in any part of your body, hands, etc. Napataas ang kilay ko. Because if I saw him touching you, hindi ako magkakamaling kunin lahat ng mga armas na nakita mo sa underground ko. And Isabel, I will not hesitate to kill the businessman. Ya, alam ko, businessman din ang isang yon. Dahil minsan ko na rin siya naging partner. But I can easily send him to hell. O tapos, tinaasan ko lang siya ng kilay. Yun na yun, Isabel. You're mine. Mine and mine. Walang pwedeng umangkin sa'yo kundi ako lamang. Ako lang, Isabel. Ako lang. Alam ko may kinalaman ng isang iyon kung bakit nangyari kay Stanley yun. Humanda ka sa akin, Logan. Isabel's POV. Namakauwi ako ng bahay, walang Logan akong nakita. Nasaan ang boss ninyo? Tanong ko sa mga lalaki nagbabantay sa labas ng bahay. Hindi po nakakauwi, ma'am. May pinuntahan po. Saan nagpunta? Hindi pa po namin alam, ma'am. Oras na malaman kong totoo na may kinalaman nga si Logan dito. Hindi na talaga ako titira sa bahay na to. Inis ako naglakad papunta sa loob ng bahay. Pumasok agad ako sa kwarto para magbihis at pumunta ng sala para hintayin si Logan. Ilang oras pa ako naghintay pero walang Logan ang dumating. Natapos na akong kumain pero wala pa rin. Tumayo ako para sana umalis sa sala at magpunta sa kwarto ko. Pero bumukas ang pinto at pinasok to ng lalaking ilang oras ko nang hinihintay. Bakit ngayon ka lang? Malamig kong tugon sa kanya. Tumingin siya sa akin pero nagulat ako na makitang may pasasya sa katawan at para siyang binugbog. Ano nangyari dyan? Taka kong tanong. Usal niya lamang at inilapag ang baril sa table. Umalis siya sa harapan ko at nagtungo sa hagdan papunta sa kwarto niya. Sinundan ko sa lantingin at bigla ko naalala kung ano palang pakay ko sa kanya. Sinundan ko siya hanggang sa napunta ko sa harap ng kwarto niya. Binuksan ko to pero wala na siya doon. Siguro nasa banyo siya dahil dinig kong pagregresa ng tubig sa loob nito. Umupo ako sa kama niya para hintayin siyang matapos. Nang makalabas siya sa banyo, agad akong tumayo. Napatingin siya sa akin, pero binawi rin kalaunan at nagpunta sa closet niya para kumuha ng damit. Why are you here? Tanong nito sa akin. Siya pa talagang may ganang magalit sa akin, ha? May kinalaman ka ba sa pagkidnap kay Stanley? Inis kong sabi dito at tumingin sa kanya, sa akin, bago sinuot ang damit niya. Why? Sumagot ka. May kinalaman ka ba? Sigaw ko sa kanya. Why? Yan ba ang sabi niya? Na ako nagpakidnap sa kanya? What the heck? Alam mo Logan, kung gusto mo maghanap ng gulo, wag mo akong idamay. Sigaw ko sa kanya at mabilis inilapag ang divorce papers sa kama niya. Ayan, para naman makawala ka na sa akin. Kitang-kita ko kasi sakal ka na sa akin eh. Sigaw ko. Tanging sambit niya at kinuha ang divorce papers at pinagpupunit ito. Anong... Bakit naman ako makikipaghiwalay? Hindi pa. Puisit ka talaga. Sigaw ko sa kanya at mabilis nang umalis sa kwarto niya. Pumasok ako sa kwarto, pero pagpasok ko nakita ko si Vivian. Nakahiga ito sa kama ko habang natutulog. What are you doing here? Sigaw ko at nakita ko napabalikwas sa lumbangon at tumingin sa akin. What? Di ba nakikipag-divorce ka na? Well, go. Umalis ka na sa bahay na to. Umalis ka sa kwarto ko kung di papatayin kita. Banta ko pero tumawa lamang siya. Na, baka ikaw ang mamatay, mag-iingat ka. Nakangising sabi niya bago lumapit sa akin. Mag-iingat ka, baka mamatay ka na lang bigla. I care. Yeah, the hell you care. Mamamatay ka rin at babalik sa akin, Logan. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. At ako pa talagang tinakot niya. Oh, I'm scared. Pangasar kong sabi at inirapan siya bago umalis. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makalabas na to sa pintuan.
Napabuntang huninga muna ako bago inayos sa mga gamit ko. May nabili naman akong bahay at doon na lang ako titira at mas mabuting lalayo na muna ako kay Logan dahil maraming nadadami sa baliw niyang utak. Where are you going? Sigaw nito sa akin na makapasok to sa kwarto ko. Wala akong kibo na kinuha ang maleta at naglakad palayo kaso hinablot niya ito. I said, where are you going? Isabel, sasama ka ba sa lalaking yon? Tang ina. Sigaw nito sa akin. Ano bang problema mo? Mas tang ina ka? Dinamay mo pang inosenteng tao dahil dyan sa kabaliwan mo? Sigaw ko. Inosente? Alam mo bang shami pa ka na kung bakit ako nagkaganito? Turo nito sa mga sugat sa mukha niya. Hindi mo alam na may sikreto ang isang yon. Mas malala pa siya sa akin. Huwag kang gumawa ng kwento. Ines kong sabi. Napatawa siya at napasabunot sa buhok niya. Sige, sumama ka sa kanya. Tingnan lang natin kung hindi ka mapapahamak sa kamay nun. Huwag kang hihingi ng tulong sa akin kapag may nangyaring masama sa'yo. Huwag na huwag mo akong idadamay. Ines niyang sigaw bago namabas ng kwarto ko. Ako? Hihingi ng tulong sa kanya? Asa siya? Agad kong hinilang maleta at umalis at nakita ko siyang nasa sala. Nakatingin lang sa akin. Di na ako lumingon sa kanya at umalis na. Bigla na namang bumalik ang sinabi niya kanina. Sige, sumama ka sa kanya. Tinlang na natin kung hindi ka mapapahamak sa kamay nun. Huwag kang hihingi ng tulong sa akin kapag may nangyaring masama sa'yo. Huwag na huwag mo akong idadamay. Stanley's point of view. Bakit kasi napunta pa ako sa lugar na to? Ines kong tinapon ng hawak kong bote ng alak at samandal sa sofa. Ilang days na ako dito ha, nakakainis talaga. Well, ginusto ko namang mapunta dito dahil inutusan lang ako na magaling na yon para patayin si Logan. May umeksena pa sa pagpatay ko sa asawa niya. Kaya ngayon silang dalawa ng target ko. Wala akong makuhang sagot sa nag-utos sa akin kung anong klaseng pagpatay ba ang gusto niya para makabalik na ako. Isa lang naman akong simpleng tao na gustong mabuhay ang ina ko. Inaya ko ng taong yon para ipasok dito at para isalba niya ang buhay ng ina ko. Hindi ako masama pero ginawa niya akong masama sa lugar na to. Noong nakapasok ako sa lugar na to, hindi ako makapaniwala. May mga tauhan agad ako at may mga malalaking bahay. Planado ang lahat at siya mismo nagsabi na nakahanda ng lahat sa kabilang mundo. Hindi pa ako naniniwala sa kanya. Dahil sino namang tangang maniniwala na may ganitong kabilang mundo? Well, naniniwala na nga ako. Boss, nabalitaan naming umalis na pong asawa ni Mr. Red Dragon. Bigla ako napatayo at tumingin sa mga tauhan ko. Hindi ko nasuot ang maskara ko ngayon na nandito naman ako sa bahay. Saan nagpunta? Nasa hotel po siya ngayon nagsistay. Saang hotel? Laviro. Sige. Bigla ako na-excite. Ano naman kayang ginagawa ng babaeng yon? Pinalayas na ba siya ng asawa niya? Agad kong kinuha ang jacket ko at umalis na at sumakay sa kotse ko. Pinaharuruto papunta sa hotel na sinabi ng mga tauhan ko. Ngayon ko na ba gagawin ang bala kong pagpatay sa Isabel na yon? Sagabal din siya sa mga plano ko at gusto ko ring makuha ang pinatayo naming White Pearl Subdivision. Mas okay na ang magmamana ng subdivision na yon dahil malaki na rin ang kikitain ko. Catherine's POV. Agad ako nabihis dahil tinawagan ako ni Isabel na nasa Lavero Hotel ito. Ano naman kayang nangyari sa kanila? Nag-away na naman siguro silang mag-asawa. Sasakay na ako ng kotse nang biglang may humarang sa daraanan ko. Tik! Hindi ko natapos ang sasabihin nang biglang lumabas ang lalaking kinaiinisan ko ng gusto. Noong isang araw pa to sunod ng surut ha. Hoy! Parang harang ka sa daraanan ko? Sigaw ko sa kanya. Ngumiti lamang siya. Hey Kat, baby! Napataas ang kilay ko dahil sa sinabi ni Kevin. Ano ba? Umalis ka at may pupuntan pa ako, Kevin. Where? Pwede ba akong sumama? Bawal. Ines kong sabi. Ang sungit talaga. That's why I like you. Napatigil ako. Sasabunutan ko ng lalaking to nakakagigil. Pwede ba umalis ka na, Kevin? Di ba nagkita na tayo ng isang araw? I miss you. And oh, hindi mo pa nababayaran. Yun na sila mong kotse ng kaibigan ko. Ano naman pake mo? Eh siya naman may kasalanan. Talaga? Sumakay na ako sa kotse ko at nakita ko si Kevin. Sumakay na rin to sa kotse niya at sumunod sa akin. Napailing na lamang ako. Nang makarating ako sa hotel ko san si Isabel, may napansin ako may mga nakaitim na tauhan. Nasa lima ito at nakabang sa entrance ng hotel. Taka akong bumaba ng kotse at nakita kong kotse ni Kevin. Nakasunod pa rin. Kaya nagmamadali akong pumasok sa hotel. Napapatingin sa akin ng mga nakaitim na lalaki na tingin ko ay bodyguard to ng mayayaman. Na makita kong elevator na papasara na ito, mabilis akong tumakbo papunta roon pero huli na nang sumara na ito. Pero nagtaka ako dahil may napansin ako sa loob nito na may nakatayo na nakamaskara habang may hawak na baril. Anong meron dito? Stanley's point of view.
Nakita ko si Kat na sasakay sana sa elevator kung hindi lang ito sumara. Nainis akong bigla. Pakailamera talagang babaeng yun. Napahawak ako na mahigpit sa baril na hawak ko. Ngayon ko na gustong patayin si Isabel pero may sagabal sa mga plano ko. Ang kaibigan nitong walang ginawa kundi ang sundan ako lagi. Nang bumukas ng elevator, agad ako nagtungo sa exit nito. Imbes pumunta sa kwarto ko san si Isabel. Mas kailangan ko dito dahil sa kaibigan niya. Hihintayin ko na lamang ang pakialamerang yon at uunahin ko siya. Ilang minutong paghihintay, nakita kong bumukas ang elevator. Nilabas doon na nag-iisang si Kat. Maganda naman ang babae at makinis pero hindi siyang puntiri ako dito. Gusto ko nang makabalik sa totoong mundo at matapos na ito. Nasaan na ba yung kwarto niya? Usal ang dalaga, tinitigan ang cellphone nito. May pagkakataon na ganda kang lumabas para puntirihin ang babae. Lumabas ako at tinutok ang baril sa likuran ng babae. Pero na makalabit ko ito ay may biglang humarang. Isang lalaki. Bang! Umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Napatras ako na makita kong lalaking na tamaan ito. Kilala ko ang lalaking to. Kevin! Isang sikat na bilyonaryong kasapi ng mafia. Oh my God, Kevin! Napalingon ako kay Kat nang tumili ito. Nakita niya ako at napatras to sa takot kaya wala ko nagawa kundi iputok ang baril sa kanya at tatamaan siya sa braso. Anong... Napalingon ako sa nagsalita. Si Isabel. Kakalabas lang nito ng kwarto niya kaya't wala na ako nagawa kundi ang tumakbo. Isabel's POV. Napabalikwas ako ng bangon na makarinig ako ng putok ng baril. Mabilis akong pumunta sa pinto at nagbabakas sakali kung sino yon. Oh my God, Kevin! Narinig kong pamilya na boses ng isang babae. Kaya mabilis kong binuksan ang pinto. Pero pagbukas ko ay ang pagputok ng baril din ito. Anong... Napalingon ako sa nakandusa ng dalawang tao sa hallway at nakita kong bumaril dito ang kumidnap sa kapatid ko. Na makita niya ako'y tumakbo ito palayo kaya tinabol ko pero napatingin din ako sa dalawang nakandusay, si Kevin at si Kat. Logan's point of view. Him! Sigaw ko na makita ko si Stanley na patakbong lumabas ng hotel kung saan si Isabel. Pinasundan ko si Isabel kanina sa mga tauhan ko dahil alam ko ngayon gagawin ni Stanley ang balak niya. Ang gagong yon? May balak pang idamay ang asawa ko? Don't worry, wife. I will save you. Mabilis tumakbo ang sasakyan. Sinusundan ni Stanley. May narinig pa ako ambulance kaya tagtaka ko. Ano nangyari? Kausap ko sa tauhan ko. Baka may nangyari sa asawa ko. Shit! Ano nangyari? Sigaw ko at agad tinutok ang baril na hawak ko sa tauhan ko. Boss, si Ma'am Isabel po. Nanginig nitong tugon. Shit! I will kill that man! Sigaw ko at mabilis pinarurot ang sasakyan. Pasunod sa kotse ni Stanley. Naamabutan ko ito'y agad kong binangga ito. Shit, you! Sigaw ko at pinagbabaril ang kotse nito. Pero umilag lamang ito. Na makita ang papalayo na sa akin ang kotse niya, mas binilisan ko pang pagpapatakbo. Ipaghiganti kita, Isabel. Shit! Napalingon ako sa kotse ni Stanley nang banggain niya ako. Mabilis kong inilaga ng kotse yung papalapit sa akin. Inis kong ibinaba ang bintana. At agad na pinutukan ng baril si Stanley pero gumanti ito. Anong ginawa mo kay Isabel? Sigaw ko rito. Ngumiti lang siya sa akin. At agad na pinaharurot na naman ang sasakyan at pinagbabangga ang sasakyan ko. Papatayin kitang hayop ka. Isabel's POV. Shit! Sigaw ko na makita mga kalalakihan na pinapaputukan ako ng baril. Agad kong hinilang katawan ni Kat at itinago ito sa kwarto ko. Bang, bang, bang! Umatras agad ako at kinuha ang dalakong baril na nasa ilalim ng unan ko. Nakita ko namang humihingi pa yung Kevin at pilit tumatayo kaya nakapagputukan lang ako para gawin siyang cover. Shit, bilisan mong maglakad. Ines kong sigaw dito dahil sa ang hinang maglakad ng gago. Ouch! Agad ko siyang sinipa na makapasok sa kwarto at sinara ito. Stay there. Huwag kayong aalis dito. Si Kat, tulungan mo siya. Ines kong sabit agad nang umalis at nakipagbarilan sa lalaking tauhan na nakamaskara. Shit! Ines kong sabi nang malapit na akong tamaan sa mukha. Agad kong pinaputokan ng barilang isa at tatamaan ito sa paa. Inalalay naman siya ng isang kasama niya kaya ipinutok ko na ang baril ko sa balikat nito. May lima pang natitira kaya mabilis akong tumakbo sa hallway para makalabas ng hotel. Agad kong pinaputokan ng mga kalalakihan, pinindot ang elevator at ilang minuto lamang din bumukas na ito. Agad kong pinutok ang baril ko sa kanila hanggang sa may nagsara ng elevator. Shit, ngayon pa talaga! Ines kong bulong na makarating ako sa baba. Agad akong tumakbo palabas pero may sumalubong din sa akin.
Pinaputukan ko na naman ito hanggang sa nagkaguro na mga tao sa loob. Shit! Inis kong sabi na makita kong nasugatan ako sa balikat. Inis akong lumingon sa lalaking papalapit sa akin kaya hindi na ako nagdalawang isip pang dumapa at pahigang pinatok ang baril dito. Napasigaw ang lalaki, namimilipit sa sakit. Oops! Sorry! Sabi ko na matamaan siya sa may-ari niya. Logan's point of view. Bang, bang, bang! Buwis na lalaking to. Sigaw ko at mabilis pinutukan ang bintana nito. Pero bumawi din siya at pinaputukan ako kaya natamaan ang maliit na ko. Pero bumawi din siya. Kaya bigla itong umandar. Bigla ako napatingin sa music na bigla na lamang itong nagplay. Hindi ko maintindihan kung anong kanta yon pero napalingon ako kay Stanley na agad umikot at bumalik sa dating dinaanan namin. Shit! May balak pa talaga siyang bumalik. Inis kong sabit, sinundanan naman siya. Parang tanga lang, paikot-ikot ang mag-drive, hindi pa ako nagpapaputok ng baril. Agad kong nilabas ang baril ko. Pilit na puputokan ang gulong ng kotse niya. Pero malikot ang gago, kaya't nakasunod pa rin ako sa kanya. Isabel's POV. Shit, patayin niyo na yan! Sigaw ng kalbo sa akin. Mabilis na nagsipagtakbuhan ito papalapit sa akin. Nauubusan na sila ng bala, ng baril, pati na rin ako kaya't wala silang nagawa kundi ang makipaglaban sa akin. Dapat ninyong patayin ang baing yan, sigaw nito. Mabilis na nasuguran ang mga kalalakihan at pilit akong suntukin pero umiilan lamang ako. Sinipa akong isa sa tagilira nito kaya't napaupo ito. Pero hindi pa natatapos, mabilis na nagsugod ang iba sa akin. Hindi ko kinaya dahil sa dami nila kaya't natumba ako at nahuli nila ako. Ipasok na yan, buisit ka. Galit na galit ang humarap sa akin dahil sa pagsipa ko sa ari niya. Parang nabali yata ang likod sa pagkakasampal niya sa akin. Kaya tatigil ako at uminit ang ulo ko pero hinawakan na nila ako na makalabas sa hotel. Nakita ko pa ang dalawang nagbibilis ang sasakyan na naghahabulan. Pero wala akong magawa para tingnan ko sino yon dahil sobrang manhid na ng katawan ko. Logan's point of view. Mabilis kong binangganan naman ang kotse ni Stanley hanggang makarating kami sa hotel. Nakita ko agad ng mga kalalakihan na may hinihilang babae. Napatingin ako doon at nanlaki ang mata ko na makita ko si Isabel. Agad akong huminto at dalidaling namabas ng kotse pero pinaputokan ako ni Stanley. Wala akong nagawa para tumakbo papunta kay Isabel kundi ang magtago ko at labanan si Stanley nang mabaril kong guro ng kotse nito'y napahinto siya at bumangga ang kotse niya sa kotse ko. Shit! Mabilis akong tumakbo kay Stanley at tinignan kong patay na ito. Pero nakatutok ang baril nito sa akin, kaya mabilis kong kinilabit ang baril ko sa kanya. Bang! Na makitang wala na talaga itong buhay, lumingon ako sa sasakyan kung saan isinakay si Isabel. Pero nang tumakbo na ako'y bigla itong, no! No! Shit, wife! Sigaw ko dahil nakita ko mismong pagsabog ng kotse at tumilapon ang mga nasa loob nito. May tumilapon pang kamay ng lalaki malapit sa gawi ko kaya bigla ako naiyak. No, Isabel! Shit! Sigaw ko ng malakas. Patay na ang asawa mo, kaya ikaw nang susunod. Hindi pa ako nakakalingon sa likuran ko nang may umalingangaw na putok ng baril. Biglang namanhid ang likuran ko. Dahan-dahan ako lumingon at nakita ko si Stanley, pero nabaril na rin to ng lalaki, si Kevin. Wala akong marinig na boses at halos lahat na nakakakita, sobrang takot. Napaubo na lang ako ng dugo at napalingon sa sasakyan nila Isabel na sumabog. Wala na siya. Hindi ko siya nailigtas. Hey, hey, Logan, love. Napamulat ako na may humawak sa mukha ko. Si Vivian. Love, don't leave me, love, please. Huwag kang pumikit. Wala akong maramdamang saya sa hiling niya, pero isa lamang nasa isip ko. Hindi ko nailigtas ang asawa ko. Hindi ko nailigtas si Isabel. Hindi. Catherine's point of view. After 5 years. 5 years nang hindi pa rin kami makapaniwala sa nangyari. Wala na siya. Wala na. Sobrang lungkot naming lahat sa pagkawala niya. Natagal ko na siyang best friend at ngayon pa ito nangyari. Hindi kami makapaniwala. Wala na si Isabel. Wala na ang best friend ko. Naiinis man ako kay Logan pero naaawa rin ako sa kanya. Nako, matuso ng 2 taon at noong pagkagising nito'y walang iba itong hinahanap kundi ang asawa niya. Sinisisi nito ang lahat ng nangyari kay Isabel. Pilit niyang sinasaktan ang sarili niya dahil sa pagkawala ni Isabel at dahil niya ito nailigtas. Isa na rin ako sa nakoma pero 4 weeks lang yon. Ibinalita lang sa akin ni Kevin ang nangyari. Inilibing na si Isabel at sunog na sunog ang katawan nito.
Tanging singsing lang nakita sa kotse ng pagsabog at pagmamayari ni Isabel dahil yun ang wedding ring nila ni Logan. Awang-awa ako kay Logan. Ilang araw din tong hindi kumakain at laging lungkot. Pero sa nagdaang taon naging maayos ito at namuhay na mag-isa, si Logan na puno ng pagsisisi. Hindi niya matanggap ang nangyari kay Isabel. Ang pamilya naman Isabel sobrang nagalit kay Logan, kaya umalis ito at umalis ng bansa. Ako na may malungkot din sa nangyari pero pinapagana ni Kevin ang loob ko. Si Kevin ang lagi nasa tabi ko kapag umiiyak ako at namimiss ko si Isabel. Ni hindi man lang kami nakapag-bonding magkaibigan. At sa subdivision naman ni Isabel na pinapatayo ako na nagmamayari nito. Tinulungan din ako ni Kevin para dito. Sa nakalipas sa 5 taon lahat nagbago. Lahat sobrang tahimik. Hey, hey, stop crying. Makakasama sa iyo yan. Agad na binatahan ako ni Kevin. Makakasama sa baby yan. Napangiti na lamang ako, tinawakan ng tiyan ko. 3 months pregnant na ako at sobrang laki na talaga. Masaya ako na lang dito si Kevin sa tabi ko. Siya na rin ang nag-aalaga sa akin. Hindi ba natin siya pupuntahan? Taka kong sabi kay Kevin na pag-uusapan naming puntahan si Logan sa opisina nito. Alam ko nalulungkot pa rin to dahil sa nangyari kay Isabel. Pupuntahan kaya nga pumunta ako dito eh, para sabihin sa iyong pupunta na tayo? Napatango naman ako sa sinabi niya. Inalalayan niya ako hanggang sa makatayo ako sa pagkakaupo sa kama. Kamusta na kaya siya? Siguro ayos na. Hindi natin alam, Kevin. Babe, huwag kang malikot. Napabuntong hininga na lamang ko dahil pati paghinto ko sa paglalakad ay malikot na sa kanya. Di na ako nagsalita hanggang makalabas kami ng bahay. Pumasok ako ng kotse at siya naman. Pumasok na pero nagulat na lang ako nang biglang may nagsalita sa likuran. Ang tagal niyo naman. Inis itong sabit na palingon ako kay Vivian na inis at bagot na bagot. Tumahimik ka, impakta ka. Baka sungal-ngalin kita dyan. Inis kong sabi. Hey, hey, don't fight, okay? Sasabay si Vivian sa atin kahit nasira yung kotse niya. Isa na rin to sa kiniinisan ko. Alam kong ex na itong si Vivian pero kumakadikit kay Logan, parang kabuti. Pasalamat siya at wala na si Isabel, kung hindi, baka namatay na siya. Pero hindi ako papayag na siya maging asawa ni Logan. Mamatay man ang babaeng nasa likuran ko, hindi ako papayag. Babe, ang sama ng mukha mo. Agad kong tinaasan ng kilay si Kevin kaya natawa naman tong nagmaneho na lamang. Alam ko may galit ka pa rin sa akin, Kat, pero wala na tayong magagawa dahil wala nang kaibigan mo. And I'm sure for that na ako pa rin ang mahal ni Logan. Tumahimik ka, babae ka. Sigaw ko kaya't napakatakip ang tingin sa kanya. Shocks! Nakatiis ka sa ganitong ugali ng asawa mo, Kevin? Oh my God! Sumabay na lang ako sa tono ng boses niya at inirapan. Buisit ang babaeng to. Ilang oras din ang biyahe, nakarating na kami sa company ni Logan. Hi! Bati ko agad kay Logan. Tumingin to sa amin at pilit na umiti. Bigla na naman ako nalungkot at sa pilit niyang pangiti sa amin. Hey, nandito na pala. Natigil si Logan sa pagsasalita nang biglang tumili ang impakta. Love! Oh my God, I miss you! Sabi ni Vivian at patakbong lumapit kay Logan at yumakap. I miss you, love. Kumain ka na ba? Bakit? Si Logan. Gusto niyang sumama eh. Napakamot ng ulo si Kevin. Haliparot kang babae ka. Umalis ka nga sa harap ni Logan? Umalingaw-ngaw sa loob ng office ang sigaw ko. Ngumuso naman si Vivian at inirapan ako. Love, tinan mo nga yung best friend ng ex-wife mo, napakasungit. Dahil sa sinabi ni Vivian ay napatigil si Logan. Oops, sorry. Nakayoko nitong sabi. Napairap na lang ako sa hangin dahil sa katangahan ng babaeng to. Na, it's okay. Okay lang sa akin at naka-move on ako. Mahina niyang sabi. What? Di makapaniwala ang sabi ni Vivian. Bingi lang. Inis kong sabi. Shut up. Ano sinabi mo, love? Makalove naman. I am already moving on. Napasimangot na lamang ako. Oh my God. So-so. Hindi matuloy ni Vivian ang sasabihin. Kaya agad akong sumingit. Ganon-ganon na lang yon. Ano ba, Logan? Ganon na lamang yon. Inis kong sigaw. Hey, babe. Si Kevin. Shut up. Ikaw, Logan. Kahit mag-move on ka, huwag ka na mag-aasawa pa at huwag dyan sa babaeng yan. Sigaw ko, sabay turo kay Vivian. Shut up, Kat. Wala ka na magagawa. Me and Logan, magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon. Laglag pang napalingon ako kay Logan, pero tangiti lang ang binigay nito sa akin. Pero ang ngiting iyon alam kong plastic. Psh! Magsama kayong dalawa, mga buisit. Inis akong lumabas at padabog na isinara ang pintuan. Buisit ka, Logan? Buisit ka?
Akala ko happy ending na kay ni Isabel eh. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Isabel at Logan. Maraming salamat po.